Go, go, go. Welcome again to another Boring Mondays. I'm your host, Parc Cruz, and with me are my co-hosts, Rommel Marcelo, Macky Alejandro, and Doc Franco. Tonight is session 9. Pasok mga pogi. Magandang magandang gabi. Sino yung hey 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 ka dyan? Uy, hindi bagay sa'yo yun ano? Ito yan. Alright. So guys, tonight's theme for tonight is nationalistic since we're all celebrating Bonifacio Day and some are enjoying their Cyber Monday shopping as well, di ba? So, Macky, paano ba? Anong gagawin natin tonight? At mukhang, this is our session night week again. At oh, tonight, meron tayo ng special... Naka-siyam na linggo na ginagawa natin to. Ano bang meron sa mga manonood na bakit ba nila tayo pinapanood ng ganito? Ewan ko ba, bakit ito ba sinusuport na pa ito siya? Kaya hindi namin matigilan eh. Namin nanunood eh. Sa ganyan. So guys, kung nagtataka kayo bakit ang suit ng mga co-hosts ko is si Rommel, isa siya sa mga singing waiter, cook and waiter sa isang restaurant. Si Macky, nakalumutan lang mag-burong. Si Doc, I think ano siya, kapitan yata ng barko na nakapanjama. Tama? Patulog. Hindi. Anyway, so boring Mondays. So, Monday ulit ngayon. So, wala tayong choice. Oo. Kailangan na live tayo. So guys, tonight is, before kami mag-start, ang topic natin kasi we invited three guests na would be the best people to ask about their genre, which is sexy shoot. Before we start, Rommel, Macky, let's do the disclaimer muna tayo. Okay. Mauuna muna ako, Rommel. Una ka lang? Sige. Okay, sige. Disclaimer, the views and opinions of the guests and the host do not necessarily reflect the views and opinions of TWG, TWGO, Parc Productions, and its management. Rommel. Yan. So, since sexy shoot tayo ngayon, ang programang ito ay rated SPG. Stick tong patnubay at gabay na magulang ay kailangan. Maaaring may maselang tema, lingwahe, karanasan, sexual, horo, o droga na hindi naangkop sa mga bata. So, SPG po tayo. SPG po tayo ngayong araw na to. Oh, introduce na ngayon yung mga bisita natin bago tayo. So, yung mga, anyway, yung mga to, guys, napili to. Why, bakit namin siya? Maraming, magagaling marami. Pero ito yung mga nakikita ko trabaho. Ito yung mga, honestly, hindi nila alam. Pag, hindi ako sexy shooter, pero siyempre, may times na I'm required to shoot something sexy. And ang hindi nila alam, sila ang nagiging reference ko kuminsan. Kasi wala akong mapapagpuhanan since wala akong background on doing sex. So, yung mga shoot nila ang nagiging sample ko as peg. Yeah. So, aside from yung mga magazine, sila yung mga binabasihan ko ng reference. So, kayo rin. You have to check this, yung mga work rin nila. So, Rommel, Macky, Franco, do the honors of introducing our guests. So, siyempre, ako muna mauna. So, bilang pagkilala dahil Bonifacio Day ngayon, susubukan kong ipakilala yung ating unang panauhin sa Tagalog. Ano kalahok? Kalahok? Ano to? Game show host? Ano pa pa ang pangalan? Yun nga yun. Kachipan mo. Game show to eh. Game show talaga to. Hindi. Hindi. Panauhin ang tawag lang, doon. Panauhin. May nakalimutan ako. Hindi ko nalagay yung music nyo. So gagawin ko lang. Hindi. Habang ini-introduce natin ang ating mga. Sige, sige. Tagalog, di ba? Tagalog, Tagalog. So subok lang to. So paumanhin po kung medyo sasablay dahil hindi naman ho talaga ako ganoon kabihasa sa pagsasalita ng Tagalog. Hindi ka pabihasa niya. Hindi ka pabihasa. Okay. Ganda, oh, diba? Dapat magalang nga. Ang ating unang panauhin. Rommel, huwag kang ganyan. Ang ating unang panauhin ay isang premiadong maniniyot na taga Hong Kong. Isa lamang naman siya sa mga nanalo sa mga katulad ng contest na ito. Ang WYNG Foundation Photo Contest noong 2012. Aba, mantakin nyo, siya lang naman talaga ang nanalo dito. At ilan lamang yan sa kanyang mga na-achieve. Bukod pa riyan, dalawang beses lang naman siya
na siya ang nag-organisa ng taunang Scott Kelby photo walk sa Hong Kong. O diba? Saan pa kayo? Ano po Tagalog na Scott Kelby, sir? Walang Tagalog yun. Ah, wala ba? Ang alam yun eh. At nailathala lang naman sa ilang mga magazine both sa Hong Kong at ito sa Pilipinas ang kanyang mga litrato. O, hindi ba? Kumpletong-kumpleto. Kaya, pakilala na natin siya. Yan! Si Ginoong Phey Palma. Hello. Hello, sir. Hello. Hello. Magandang gabi. Ginoong. Magandang gabi, Ginoong. Ginoong Phey Palma. Talagang may research, ha? Bulat ako doon, ha? Gusto mo pa ibang gano'n. Marami kami ni research. Pinutol lang namin. Ay ko. Oh, ikaw naman, Rommel. Si ano muna si Franco? Si Franco muna. Ba, papahuli ka. Sige. Doc Franco, ang iyong panauhin? Ang aking panauhin ay isang kapitapitagang Ginoo na manyunyot. Parang kinukuha ang mga hubog ng katawan ng mga binibini. Ikuli ko natin nakikita ang kanyang mga nilikhang obra. Ang ating kaibigan. Si Ginoong Yohan de la Cruz. Yes! Thank you guys. Thank you, Doc. So ang ating huling panauhin, siya lang naman ang isa sa mga malulupit na manunute din. Sabi ni Franco yun. Sabi ni Franco. Manunute. So, sobrang ganda ng mga obra nito. Ilang beses na rin siya nalathala sa mga tabloid. Mga magazine. Iba dating eh. Kasi pag na-tablet siya, sana parang okay. Magazine. Yeah. Magazine. Ilang beses na siya nalathala sa kanyang galing sa pag-shoot ng mga magagandang binibini. Diba? Mga binibini. Binibini. Isa rin siya sa mga ano nga bang tawag dito? Hirap. Nahirapan na kasi ako. Sobrang tagal. So, huwag na natin patagalin. Si Ginoong Ouie Sanchez. Hello po. Magandang gabi. Salamat po sa pag-imita dito, sir. Sinubukan lang naman. Thank you. Guys, effort yan. Imagine mo. Yan yung ginagawa. Pinoy pa yung suot eh. Kung sino pa yung kompleto yung kanyang uniform, siya yung nahirapan magtagal. Nahirapan ako eh. Nice. Ginulat po kasi ako eh. Now, Facebook is working again. We have 42 diba? Viewers now and it's going up. Guys, again, sa mga guests, maraming salamat for letting us invite you here. And marami, mukhang masaya to. At now, guys, we invited these three guys so to shed knowledge and mga things na expertise nila. Yes. Kasi para ituwid ang mga henyo natin. Marami henyo tayo sa pag-usapan na natin yung mga henyo last time sa mga show. Pero dito, at least sila may karapatan. Ito yung mga may K. Kumbaga, kasi they've been doing this for many years already. They've been shooting and their work would actually explain everything. Makikita nyo naman, nandyan sila. Yun. Oo, diba? Macky, go ahead. Okay. So sisimulan na ba ang tanungan agad? Unang buka ng ano, no? Oh. Magtatanungan na? Ano muna siya sa'yo? Dinan namin muna. Muna, hindi. Gusto ko na alamin muna back sino nag-inspire ng mga damit nyo muna. Hindi ko alam na yan ang mga susuot nyo. So I want to know muna sino nag-inspire. So unahin ko muna yung kapitan ng barko sa baba. Bali ito. Put! General Luna inspire, kaso wala akong all white eh. Eh nakuha ko itong pampasok sa clinic ng pampanjama. Ito na pinakamalapit, tapos itong pwede na. Thank you, batchmate. Yeah. Alright. Kaya naman, Macky. May effort talaga si Doc makahanap mo. Sombrero na, hindi ko alam saan ako makahanap niya. Sobrang tindi. Kadet, gali yata sa kadete yata. Ano, gali yata sa kadete, hiniram ko sa batik. Yan. Sa akin naman, more on yung ano lang, yung common na undergarment ng mga Pinoy ng panahon na iyon. So isang kamisa de chino,
So, sinusot yan actually hindi lang naman ng mga ang connotation usually, 'di ba, parang baka magsasaka or yung mga ordinaryong Pilipino. Pero hindi, actually ang kamisa de chino sinusot ng kahit ng mga history pa tayo. Ito na talaga 'yun. Diba? Talaga. Pero ano siya, modern, modern katipunero. Modern na. Kasi perhaps Uniqlo. Wala talaga na si Uniqlo. Uniqlo. Modern sa Uniqlo. Modern. So, eka modern naman, lang. Modern take ng kamisa de chino. Okay. Sasabihin ko pa ba yung kung saan nang galing to? Oh, mukhang alam naman namin sa Pasay galing yan. Peace sa Pasay yan. Sige, sige, cook and waiter. Shout out mo na yung mga katrabaho mo to. Kakanta yan, tignan mo. Maraming salamat. Sa mga katrabaho ko dyan, babalik po tayo. Akala po ulit tayo ng mga tip. Akala po ulit tayo. Wow! Ayun ako. Ayun. Pagbasa wala na si Ira, wala na si Ira. Iba. Ganun talaga kapag ano yung pag Bonifacio Day talaga lumalabas yung pagiging malikhain ni ano ni Rommel Marcelo. Basta kasi kanya-kanya kanya-kanya tayong interpretation ng nationalism. Teka. Yes. Hindi pa tayo tapos eh. Ano naman yung suit mo? Ano meron dyan? Ako? Pagmapahaba. bigyan ko na lang kayo clue. Kasama kong magmotor si Digong. Yo! Nagsisimula sa letter. Ang trabaho ko, letter D. Tatapos sa letter S. S. Three letters lang. Tama na natin, wag na natin. S. Three letters. Pag tayo dinagsa dito, ikaw bahala ka sa buhay mo. Lakers. So anyway, so aside from asking questions regarding their gender, we also prepared certain questions for the whole group. Mm-hmm. A topic. We normally prepare three topics na pag-uusapan natin para at least may lighter ano naman tayong pag-uusapan. Oh. So the topic tonight is, ito yung maganda ha. So tandaan nyo kasi para makapaghandaan na kayo, not like yung mga guests natin last time, nangapa sila, puro ang Janet Abayari ang sinabing artista eh. Wala na sila naisip eh. Hindi na pag-planuan eh. So, idol, action stars ng gusto nyo, local or foreign. Mm-hmm. So top 3 nyo yan. Yung fashion, makiuso or stick with your own taste. Ano ba favorite mo na pormahan noon at ngayon? Siyempre, mm-hmm, pag-usapan natin mga paborito nyo sapatos nung high school, yung mga ganun. Nagsasapatos kayo, di ba? Then finally, hindi pa, actually, titingnan lang natin. Kahit lalaki naman tayo, siyempre, may mga movies tayong napapaluha tayo, napapaiyak tayo. So, tearjerker movies. Ano kayong mga movies yan? Parang mga... Doon natin malalaman kung... Ako, alam ko na si Doc Tank. Alam ko na sasagot niya. Nasa mga kilang Nora Honor or Bill Mosaic. 100% yan. May lalabas yan. Service sale. Yung ano? Alright. So again, guys, welcome. This is Boring Monday, session 9. What we do here, we do random post processing from random folks. Pang 9th week na namin ho nito. So while yung mga pogi nag-uusap and discussing their own topics, ako naman, yes, nagpa-process ho dito at nagpapakahirap. Na hindi katulad nila, ang saya-saya nila. And of right, course, for those who are watching, please share the link of the, yes, video para maraming makanood at ma-inspire sa ating, yes, mga bisita. At syempre, yes, yung mga gusto mag-submit ng kanilang mga photo, pakisend lang sa PM namin ni Rommel Marcelo, Doc Franco Basa, and Mark Angelo Alejandro. Yes. And syempre, yes, Rommel, mag-shoutout ka. Ako may isa lang kung mag-shoutout, si Apps in Lozano na nasa nga to? Nasa Australia. Tama, wow, kung pala. Nasa Australia, nanonood siya. Hey, Apps, kamusta, wow, ka na? Miss na kita. Punta ka na dito sa Pilipinas. Nakarating ang Boring Monday sa Australia. Breakthrough to! Breakthrough! Yes! Hindi na tayo titigil. Hello, Mike! Diba? The land down under. This is Boring Monday.
Diba? Hi. Alright, alright. Go. Hi, so Mike. Guys, padalan na kayo. Hindi bagay sa'yo, brother. Mukha kang kamat. Hi, Mike. So anyway, sige, Rommel. Shoutout ka muna sa mga manonood. Why a duda? Duda. Diyos, sige. Shoutout ka muna tayo. So again, yeah. Go, go. Hindi mo na intindi. Once in a while, yung SPG natin, ha? Ah, oo. So SPG po to, so... Yon, patuloy na magulang ay kailangan niya po. Huwag kayong magpupuputak at magagalit at kung ano naman napat narinig ng mga anak niyo ang bata. Sinabi na ho namin, hindi pang bata yung edition ho namin ngayon. So ilayo-layo niyo na. Hindi, hindi talaga. Sobrang controversial na mga tanong natin dito sa mga guests natin na mapaparang nakakatakot yung mga sabi mo yan. Hindi yan. Don't worry. May pag-tapos na show na to. May, it's either you still have a career or you don't. Nasa dalawa lang. Mukha napapaisip na yung ating mga bisita kung leave chat room na ba? Leave Zoom room. Taka, ano eh. Nandun na nga yung cluster ko eh. Sa leave. Ayun. Click na lang. Click na lang. Medyo dumadami na. Mo na ako na ano. Maghihintay mo na ako. Mamaya na akong alas 8 magpa-process. Sige, at, okay. May mga nakapila naman from last week. So, pwede ko nang simulan agad dyan. Mm-hmm. So, kung may magkahabol, then good. Alright? So, yes. Guys, padala lang kayo ng photo if you want your photo to be edited live on the spot. No plugins. Ayun, talagang gagawin ko. Then I would after the show, I'll be explaining how kung ano yung ginawa ko, kung bakit ito kinalabasan ng photo niyo. So, okay. Yan. So, shoutout muna tayo sa ating mga manunood. So, syempre, si Cristian Mangga, maganda gabi sa iyo, papi. Hi, Sir Cristian. Good evening. Si Mangga nang nanguna siya nung nalaman niya yung sexy shooter yun. First though. E, palalagpasin mo ba naman ba pag sinabing sexy shooter? Oh, di ba? Di tapos kay James Subida, Gamarts from Taiwan. Hi, Ga. Good evening. Si Sir Pepe Fernandez, magandang gabi, papi. Pepe. Okay lang. Okay lang. Pepe. Dapat kasama ka, kaya lang may meeting, pero okay lang. Ka-Pepe. Para. Bakit nung si Park ang nagbanggit nun ibang dating? Pangalan pa lang, sexy na eh, no? Ka-Pepe. Ka-Pepe. That's the way you pronounce it. Para. Kay Sir Edmar. Sir Edmar, Papi Edmar, nasa ng sedula? Wala. Walang sedula. Hindi ako nagbabayad eh. Nicole, Nicolian Benitez Santos. Si Yohan yan daw malakas. Bakit ngayon daw sila nakakita ng katipunerong kalbo? Di ba normally kasi may hati ang katubo nito sa kapamada. Ay, ba, Wag nyo nang alihin yan. Ang sakit nga sa ulo nung salakot. Kaya nga tinanggal ko, bumakat na nga yan. Oh. Di ba? Si John Lobaton, Don Romero, Max Sakan, Lito Busog, Cristian Gonzales, Albert Alday, Doc Olambre, ang dami. Sir Ben Eddie. Maraming fanbase tong tatlo na ito. Maraming pala. Diba? Oo, no? Diba? Sobrang. At syempre. Ang aga pala. Kay Rhea de los Trinos, magandang gabi sa'yo. Alam mo yung love you dyan. Mahirap magtanong ng sexy shoot kasi alam mo naman, di tayo nagsushoot. Papaalam na. Rhea, just for tonight, let my friend enjoy. Hindi siya, I promise. He'll just ask for the sake of curiosity. Kasi wala talaga akong experience sa pagsushoot na sexy. Ah, ganun ba? Hindi ako alamin. Mukhang mamaya matatanong ko na si ano eh, si Sir Pei ko, parang nakasama mo na ba si Rommel Marcelo sa isang photo walk? Yan. Ang mga hindi kinoconsider sexy ni Rommel yung mga car show daw, 'di ba? Yun yung ano daw niya, 'di ba? Yung last time. Kaya ako nagpunta doon, trabaho 'yon. Tinayaran naman ako para mag-docket. Trabaho. Tinayaran si Yohan, natawa sa ito. Sa kabila ng trabaho ka. Car show, shoot ka. Trabaho yun. Hindi ka may-ari ng kotse na i-shoot document mo daw yung mga nangyayari to. Hindi naman. Wala nga yung kotse doon sa litrato eh. Oo nga. Yung wala ko dito. Anyway, guys, sagutin ko lang yung isang tanong ng viewer natin. Si Sir Cristian Gonzales nagtatanong paano ba mag-send kasi first time niya yata na mag-drop by sa show. Sir Cristian, pakisend po sa messenger either kay Rommel Marcelo, yes. Mark Angelo Alejandro, or kay Doc Franco Basa. Wag,
Huwag kayo, hindi nyo kailangan mag-send ng raw ha. Kahit lang. Huwag naman super, huwag thumbnail. So at least lowres lang. Okay na. Yeah. I'll do it on here. Kasi bago dumating sa amin ng raw, ang tagal, baka tapos na yung show namin. Oh, dami pa naman nating tanong. Nako. Tapos ito, Rommel, may tanong si ano mo eh, si Miss Rhea Ann de la Strina. Sabi niya, orange ba? Dapat yung kulay daw ng panyo sa leg ni Andres Bonifacio? Eh, kasi si Andres Bonifacio ngayon, modern na. Modern. Wow, modern na. So saan galing yung panyo mo? Ano, orange yan. Pierre Cardan, ganon. Pierre Cardan. So siya. Modern na. Yes. Yes. Modern na, modern na. Kulay pampreso yung orange. Meron pa yung kosa eh. Pampreso. Walang ka. Last answer yan. Walang ka letter key sa likod yan. Kawawa ka kayo dito sa tatlog to. Parang mali ah. Parang mali ah. mukhang ikaw ang magiging guest, Rommel eh. Mukhang kasama ko sa pagtatanong sa kaseryohan. Teka, maiba tayo. Si Ma'am Letty, uy, nanonood. Maganda gabi, Ma'am Letty. Good evening, Ma'am Letty, Ma'am Letty. Yeah, Ma'am Letty. Hi, Ma'am Letty. Guys, if you need any audio, video, equipments, or photography, diba, lighting equipment. Letty, uy, ho. Ma'am Letty, uy. Ma'am Letty, uy. Ang tagal na ho niyan. Diba? Yan. Nagsisimula pa lang ako, nandun na sila. Hanggang ngayon. Nandoon pa rin sila. Yan. Uy, si Kuya Edwin from LA, Los Angeles. Edwin Loyola is in the house. Good morning, good morning. Edwin. Sir Edwin Loyola. Idol yan. Kalingan yan, Dodi. Diba? So, simulan na natin. Go. Yung tao, nakakatakot eh. Parang may ibig sabihin yung tao eh, no? Oo, nako, sorry. Nako, kung alam mo lang, pag ganyan tumatawa na si Rommel, may ano na yan eh. Nag-i-enjoy na siya, ganyan, pag ganyan. Nag-iinit. Oo, tsaka okay. alam mo yung ano, yung sa siyam na episodes na ginawa namin, ito yung mukhang kitang-kita mo kay Rommel na nag-ning-ning na talagang buhay na buhay na. Kaya makakakuha siya ng technique eh. Oo, di ba? Wala siyang makuha ng technique sa atin. So ngayon, sa mga sinusundan niyang mga sexy shooter na lagi niyang dinadownload yung mga photo. Ewan po, bakit niya dinadownload yun lang. Alam mo kasi, inspiration. Pag natutulog ka na. Wallpaper. Inspiration. Guys, again, this show is SPG. SPG tayo SPG tonight. So, kung may mga bata or mga anak kayo nanonood, palisin nyo na. At hindi naman namin pwede pag-usapan sexy ng napaka-tame lang. Ito, painita ng tanong dito. Yes. You wanna start? Medyo matitindi go. Mga tanungan dito. Okay, yeah. So syempre, bigyan muna natin ng konting background ng ating mga manonood. Go. So let's start. Dahil una kong inintroduce si Sir Pei, so kay Sir Pei muna tayo. Sir Pei, paano po ba nagsimula ang lahat? Na from lahat. Mo, para, linawin mo. Punod ko na yan ah. What do you mean by lahat? Matagal siya ng photography o nag-shoot ng models. Dito muna tayo sa ano, paano kayo nagsimula sa pagiging isang photographer? Ah, nag-umpisa ako sa phone. Sa phone okay. Lang yan. Biregalo lang ni Mrs. yan kasi wala akong outlet ng ang ganda na simula talaga ng pagkakas. Dapat diba? Safety agad. Close agad. Diba? Sobrang safe. Nakikinig yun. Nasa kabilang kwarto lang. Nakikinig yun. Hindi. Nag-umpisa lang talaga ako sa phone. Tapos binili ako ni Mrs. ng ano yan? Canon 350D yata. Doy, pareho tayo ng coming. Oh, yun. Yun ang unang-unang camera ko eh. Rebel, no? Oo, Rebel. Rebel. Rebel, parang ganun eh. Tapos, ayun, ano lang ako yung palakad-lakad, naghahanap lang ng puro street lang talaga nag-umpisa eh. Hanggat sa nakilala na akong grupo ng mga Pinoy din na photographers dito sa Bisa. Kala ko may nakilala ka na, nakilala ka na agad mo. Then since phone siyang kinuha mo agad yung phone. Ang galing style yun. From phone, updated ka agad yun. Siguro mga 2 weeks lang, Nokia something yun, Nokia 791, parang gano'n, in 91, yun yata yung may phone eh. Tapos after 2 weeks, binili na ako ni Mrs. ng camera talaga. Diba? Tapos, you never look back na, tuloy, sunod-sunod na yun, tuloy-tuloy na yun. Hanggang sa may nakilala na akong grupo dito. Mm-hmm. Si Mrs. lang malakas, si Mrs. No? Oo, kailangan maging mabait eh. Tamo nga ngayong Pasko, diba? PlayStation, hintayin mo lang. Umakaawit din, no? Kinakantahan yan.
Mamaya, papasok na yung misis mo dyan. Yari ka na. Nakalock yung door. Yun, nakalock yung door. So anyway, yun. So nagsimula siya. Yun nga, nag-start sa phone. 2 weeks after, si misis na napaka-supportive at napakaganda, oh. Di ba? Sabi niya, hindi. Hindi ka dapat sa phone. Ito ang 350, Canon 350D. 350D. Oo, gamitin mo itong, di ba? Yun yeah. Yung time na nag-join ako ng DPP. DPP? Na puro mga Pinoy din. Yun, oo. Doon ko rin nakita si Parc. Oh. Teka, anong ginagawa ni Parc doon? Kanina, before you continue, guys. So, I'm doing the first photo. This photo was submitted last week. Naka-cute to. From Ako C Badjo. From Riyadh, I think. This is from Riyadh. So, dude, I'll be doing your photo right now. I'll explain anong ginawa ko. So, for the meantime, nagkukwento sila, I'll be doing this live. Alright, guys? Yeah, yes. Continue lang. Next, sino next? Ikaw na, Rommel. Ang iyong panauhin. Sir Ouie, kayo naman. Paano nagsimula ang lahat? Yan. Ayun, magandang gabi pa ulit. Gusto ko dati kasi magpinta. Pero ayaw sa akin ang papel at lapis. tapos just so happen na may bago labas na. Sorry sa background. Okay lang. May mga kids tawag dito. Yung may cyber shot na phone. Mm-hmm. Then, napapicture lang yung kapatid ko. Tapos sabi ko, ayos to. Hindi ko na kailangan mag-drawing para gayahin yung gusto kong gayahin. Or ano. Kasi yung idea nandun eh, naiisip ko na siya. Pero kahit anong gawin ko, hindi talaga sa guhit. Ayaw talaga. Naiisip ko siya pero hindi ko alam paano simulan. Tapos tuloy-tuloy na. Akala nung nanay ko, mami ko, parang tamilya lang na laruan. Gusto mo lang ngayon yan bukas. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Sabi ko, hindi ako eh. So I started mag-ipon. SLR lang sana, film. Mm-hmm. So nakita niya na siguro na mga parang 10K na yung ipon ko. Ayun, sakto naman. May offer ang so bawal magbanggit pala ng brand, no? Right? Okay lang. Walang disclaimer naman eh. yung Canon, may offer dati na free seminar sa FPPF. So, ginrab na ni mami. Para nga daw, hindi sayang. Hindi matenga. May magtuturo na kagad sa akin. So, ayun. 1,000 di, yung una kong body. Okay. Ayun. Tapos, basta. Yung una ko lang gusto ma-shoot dati, light graffiti. Yung una-una ko nakita eh. Gusto mag-light graffiti na. Yung may sulat-sulat na slow shutter. Mga long exposure. Ayun, long exposure. Tama. Canon pa rin. Canon. No? Ever since the Canon. Gabi ng Canon ngayon ah. 2-0. Tapos, ayun, sir. Tuloy-tuloy na. Street nung una, sinasabay ko sa school, nursing kasi ako. Kala ko hobby-hobby lang. Agad sa yung mga friends ko, nagpapashoot na. Sabi ko, pagsamahin ko kaya yung street tsaka yung, ano, hindi pa kasi nude talaga yung una ko noon eh. Aga sa, ayun, gusto ko maging kakaiba eh. Gusto ko makapag-shoot ng kakaiba. So, nude. Ayun. Okay. Sobrang tape. Nude! Okay. Narinig mo ba yun? Hold muna natin yan, yung sa bandang part na yan. Sorry. Matanong ko lang, nakita ko si Rommel eh. Bakit nung nag-nude, biglang kamay mo nagniningning talaga, no? Hindi, yung kamay niya na iba ng posisyon ng pag-upo eh. Ay, ba't ganun? Like yan si Rommel. Matanong yata from Mero eh. Okay, guys, SPG, kaya hindi ko mapipigilan sarili ko. Sorry. Green joke. Okay lang yun. Okay, sir. Pero may napansin ako, lahat sila nagsimula sa street. Sayang, dahil pala doon din ako nagsimula. Eh. Oo, yan. Hindi, ganun ka pa rin naman. Mukha kang nasa street. Okay, yun nga, street children ang labas ko. Hindi street photography. Hindi, nag-umpisa ako mag-street kasi na-inspire ako kay Parc noon. Ewan ko kung naaalala ni Parc, meron yung si Totoy Sipa ba yun? Si Boy Totoy. Totoy Sipa. Yeah. I did a documentary of two kids in Quiapo. Yes, guys. I do street photography before. Susuntukan ng dalawang bata. Yun. ang story na, binigyan ko ng 5 piso yung isa. Tapos humihingi pa yung isa. Sabi ko, kunin mo doon sa isa. So, siyempre, nagagawa. Di nagsuntukan. Yun, sinut ko. So, nagkaroon ako ng story. Yan yun yung away. talaga, Paps, naghampasan talaga. Oo, may story pa eh. Nakita. Storya pa eh. Yeah. Pero planted eh. Talaga planted. Pinag-away ko talaga para mayroon ako. That's better than telling them, oh, mag-away kayo kunwari. Ito talaga totoo. Kasi naghampasan talaga eh. Malamang nag-ano ka pa to na, pag nanalo ka, 20 sa'yo. Ganon.
I was using, I think I was using, kasi that time, during that shoot, I think, I was using the bago yung Canon 5D that time. Nikon na malakas. No, so meron na tayong nakadalawa na tayo. So si Sir Phey and then si Sir Ouie. Sir Ouie. Sige, ang ating susunod na panahon, Franco, Doc Franco, ang iyong bisita. Sir Yohan, Ginoong Yohan. paano nagsimula ang lahat na nung nahilig ka sa sining ng potograpiya? Lalim. Thank you. Good evening ulit sa lahat. Okay lang naman magsabi ng year, di ba? Pwede. Wala tayong bawal dito sa show, guys. Walang labas. 2006, meron kaming trip to Palawan. Wala akong camera. Nanghiram lang ako ng Digicam. Canon power shot sa auntie ko. Canon pa rin. 3-0, di ba? Pero hindi, nakaniko na ako ngayon. Mamaya, magdadagay. Bumawi. Sige. So power shot, Nikon power shot, basically, ang talagang trip kong kunan, yung mga pang-postcard na view ba? Sunset, bulaklak, okay. Bundok, or mga ganon. Ang layo. Landscape talaga. Sakto naman, bundok pa rin naman ngayon. Bundok, flower pa rin naman. Landscape pa rin naman, pero medyo matinukuhan sa Yohan. Lumiit lang yung scale. Tapos, 2 years after that, tingnan natin kung gano'ng katagal yung show natin na hindi tayo masya-shutdown ng Facebook. So 2 years after that, bumili na ako ng first DSLR ko with zero knowledge yung controls ba ng photography, the basic. So zero knowledge. Naka-auto mode lang ako noon. Nikon D40. Mm-hmm. Yun ang camera ko noon. So with kit lens ganyan, kuha ng gumamela dito sa Bakuran, mga ganun-ganun lang. Tapos may nasalihan akong online forum. So, mga kapwa newbies ko din, doon ako actually mas nahasa, natuto sa group namin yun. Lumalabas kami, nagpa-photo walks kami. Mm-hmm. As most of you know, di ba, madalas nga ako mag-picture-picture ng models sa car shows. Mm-hmm. Yes. Yep, actually, before pa ako mag-photography, nagpupunta na ako sa car shows. Pero truth to be told, wala akong pareho tayo, sir. Nun. Pareho tayo, sir. Regalo ka sumingit, Rommel. Patapusin mo si Sir Yohan. Huwag ba sirain yung kwento? Sige po, Sir Yohan. Ituloy mo yung kwento. Pupunta ako ng car shows before. Wala pa ako SLR. Wala pa akong alam sa photography. May models na nun, pero I frankly don't care about them. So talagang puro kotse lang ang pinupuntahan. Pareho talaga tayo, Sir Yohan. Ito Sir Yohan, ipa-follow up ko na kasi ang ingay-ingay niyan eh. Nung nagpupunta kayo sa car show, nakita niyo ba yung pagmumukha ni Rommel? Hindi. Oh. Hindi, kotse lang talaga yung pinupunta ko dun eh. Sabi ko sa iyo, mga display ng kotse talaga eh. Okay. Not until nung magkaroon ako ng SLR, tapos napadpad uli ako sa car show, napunta uli ako. Parang I see people taking pictures ng models and then ako naka-SLR na. So parang it gave me that courage na, ay, pwede ko rin palang kunan ng pictures. So kasi naka-SLR na ako eh. Maangas na yung camera ko eh. Ah, okay. Mas malalaking flower at bundok na yung mga nakukuha ni Sir. Sino yung mga model during that time? During that time, sila Jay Shell Manabat, Gwen Sarifel. Sila Manabat. Okay. Yung tipong punta ako ng car show, nakuna ko sila ng picture, thank you, bye-bye, tapos the next car show, uy, ikaw uli, ganyan. So that's when I started to get acquainted with models. So actually, hindi ko rin naisip na malilin ako sa pag-shoot ng models. Hindi talaga yun yung objective ko rin eh, nag-start ako ng photography eh. Mm-hmm. So yung pag-take ko ng pictures ng models sa car show, so yun, I started getting compliments nga sa mga shots ko na sinasabi na okay daw kumuha ng portraits, ganyan. So, ayun, I tried to, hinasa ko na yung skill ko pagdating doon. Tapos, surprisingly, doon na rin ako nagsimulang i-ask ng ibang mga models sa car shows.
na i-shoot ko daw sila. Pero ano, po, wala pa akong alam sa pag-shoot. Pero during that time, Yohan, you're not yet earning from photography. It's still pure hobby pa rin siya. It's really just hobby, yes. Okay. Okay. So, pero ang ganda ng pagka-story mo kasi when you, ikaw yung nagkwento ng pumunta ka ng car show, believable eh, naniwala ako na talagang you're not after the mod. Diba kasi si Rommel nung kinwento niya last time, wala talagang maniwala na yun yung purpose ng pagkakunta niya. Kinumpirma din naman ng mga ano, diba? Kinumpirma ng mga guests natin nung from the previous show na nakita nila si Rommel, imbes na yung kotse yung kinukuhanan, eh sila daw kagad yun nilapitan at sinabi, ma'am, punan kita, diba? Nanggaling na kay Sir Yohan, laging nasa car show niya. Hindi ako nakikita doon. Hindi, tingnan mo, sabi ni ano ni Kuya Edmar, nung mga panahon na pumupunta si Boss Yohan doon sa mga car show, blacklisted na daw si Rommel Marcelo kaya hindi sila nakikita talaga doon. Oh, di ba? Hindi naman, hindi. Hindi. Okay. So nakuha natin yung brief background ng tatlo. Ngayon, pinasadahan na actually ni Sir Yohan kung paano siya yung transition niya. So I would like to ask the same question naman doon sa dalawa nating guests. So kay Sir Pei, yung transition mo from, di ba you mentioned na nga na you started with street photography and then na-inspire ka nga sa mga ginagawa ni Parc. Ngayon, paano ka nag-transition going into a sexy shoot? Sexy shoot. May inspire sa akin. Yung galing-galing kayaan yan. Yung time na... yung time na, ano, saan ba yun? Nagkatrabaho ako sa gym noon. May camera na ako noon eh. Nagkatrabaho ako sa gym. So yung pinaka-boss namin is nagtanong kung gusto ko mag-try mag-shoot ng mga model for the ad nung gym. Hmm. Yes. So, ang models ko noon, laging libre. Sagot na sa akin nung ano, ano ba, kukontratahin nung boss na foreigners. Foreigners lahat yun. Yes. Kukontratahin, kunyari niya ng mga 7-hour or 8-hour na shoot for one whole day na yun para sa ad ng company. Maliit na maliit lang ang binabayad sa akin ng boss ko noon kasi nag-uumpisa lang ako talaga. Mm-hmm. So, yung pag kumukuha siya ng model, normally, siguro mga 8-hour shoot. Doon lang sa aerobic room namin sinushoot yun. Magse-set up lang ako ng backdrop, kung ano-on, basta puti. Tapos mga ilaw lang na binili ko lang sa second hand, mga ganon. Tapos yung pag nag-shoot ako ng ad, normally mga 3 hours lang kasi kailangan niya mga 20 pictures lang. So mga 3 hours lang, tatapusin ko yun. Okay. Yung mga nakapan-yoga sila, nakapang-exercise, ganon. After nun, magsasuggest ako na, kasi may swimming pool yun eh, yung gym namin yun dati. So magsasuggest ako na pwede ba magpalit ng bikini para mag-shoot sa pool. Hindi diskarte yun. Ha? Tulog ako talagang nasa isip ko na gusto ko rin yung merong shot sa pool. Mm-hmm. Ayun, doon ako nag-umpisa mag ano every week yun. Nag-shoot ako na every week na yun. Okay. May asawa ka na yun during the time? Meron na. Wala kasi, di ba? Nung binigay yung camera. May camera na pala. Kasi kung may asawa pa siya, kasi biglang napunta sa shoot eh. Yun actually yung follow-up question eh, na Sir Pei, nung nagsushoot ka na so nakabikini na nandun na sa pool, nandun ba si Mrs.? Wala. Kasi trabaho eh. Pero nakikita niya nagre-retouch ako sa bahay. Okay. And then wala naman siyang violent reaction sa... Actually, swerte ko wala eh. Yun! So, kasi ano yun, before the shoot, you told your wife that I'll be shooting this? Or after na, ito yung naging project ko? Anong naging ano dyan? Hindi, parang hindi ko naman pinapaalam kasi makikita na lang niya, dala-dala ko yung gamit ko eh. So, pag uwi ko na lang, makikita na lang niya, nagre-retouch na ako. Pero okay lang, minsan pa nga nagko-comment pa yun na, ay, ganda naman ang katawan niya, yung mga ganun. Okay. Good. Eh, minsan, minigay pa ako ng suggestion eh. Oo, medyo sinuwerte ako doon. Yum! Batay-batay niyo si Rommel ha. Baka may ginagawa ng iba habang kinakwento. Wala. Tignan niyo. Ginagamit ang imahinasyon eh. May tanong ako sa'yo. So, yun nga, na-hire ka doon sa... Yun yan, sa gym. Pero sa gym, hindi talaga photographer trabaho ko ah. Nasa service ako eh. Parang pinatry lang sa akin. Pinatry lang sa akin nung boss namin na kung gusto kong mag-try mag-shoot. Kasi alam niya nang shoot ka na nun? Or hindi pa? Alam niya? Hindi pa ako nag-shoot ng models.
ng model. So, hindi pa ako nag-shoot. Pero yung kasama ko doon is medyo malakas kay bossing yun eh. Mm-hmm. So yun yung naging ganyo sa kanya na get some models. Let us try. Parang pagpra-practice namin dalawa nung isang partner ko sa studio, dun sa ano sa gym, na mahilig din pumitik ng pictures. O, oh, diba? Doon nag-umpisa mag-roll yung portfolio ko ng mga models. Akala ko mahilig pumitik ng models. Teka, behind the scene ko yun eh. Professional yan eh, professional. Hindi, tsaka pang ad yun eh, ad placement yun sir, yung bossing. Yung mga hirap sa pag-shoot ng models, nung mga nag-uumpisa ka, ba't nanginginig boses? Ba't nanginginig boses mo? Bakit parang... alam mo, naalala ko si Sarah from last show, yung parang naiiyak ka mo. Parang, ba't yan yung boses mo? Hindi, normal naman. Ang tanong ko, yung any... Sige. Oh, sir, sir, sir pe, ano yung hirap na pag-shoot ng models? Yan ang kao. Hindi naman. Yung any difficulties na na-experience mo nung nagbigay mo na mag-shoot. Baka iwala tayo. Wag na. Okay. Nung nag-uumpisa pa, medyo intimidated talaga ako pag may models nun eh. Mm-hmm. Kasi, una, foreigner talaga sila. Tsaka, alam mong, from agency talaga sila. Hindi sila yung model-modelan lang na, oy, available to, may itsura. Kukunin ko to sa shoot ko. Hindi eh. Bayad talaga yun ng mga from agency na kinukuha ng boss namin. Mm-hmm. Dadalhin sa amin. Kaya medyo intimidated pa ako nung umpisa. Mm-hmm. Hindi ako sanay na, ako, ano, kutsa, anong gagawin ko dito? Anong sasabihin ko dito? So, meron ako laging kodigo. Nag-preprint out muna ako ng mga isang katutak ang FHM ko dito noon eh. Nag-preprint out ako doon. Naghahanap ako ng siguro. At least may use yung FHM for your meron. Art. Meron. Oh, kasi may iba use. So, hindi ko malis. Wala. Wala akong FHM na magazine dito. Wala. Hindi, meron. F. Meron. F- De, meron pala ako. Yung pirated copy ng FHM, di ba? Hindi, meron pala ako. Meron pala ako isang kopya, yung kay Ellen Adarna. Talaga. Okay, tama na. Ah, mabago na yun. Wala ako sa... Yung binibili ni Rommel, yung mga sa tabloid, yung mga sagad. Hindi, pili ko mga inabutan niya, yung mga tik-tik eh. Tik-tik, sagad. Ang binibili ko kasi bulga. Pwede ka na mag-explain, Rommel. Habang nag-explain ka, lalo ka nalulubog eh. Bulga. Sumeserex. Medyo malamig na ang gabi. Okay ka na, Rommel. So, pwede na tayong pumunta kay ano, kay Sir Yohan. Kay Sir na bisita Ouie. Naman ni ano. Bisita ni, si Sir Ouie na bisita naman ni ano. O game. So, saan naman? Same question, Sir Ouie. Yes, sir. Hindi ko talaga siya plano nung una eh. Hagas na na-challenge lang ako ni, if you know, si Sir Big Season. Big Season. Ay, from Sir Vic, FPS. Yeah. Kasi siya yung sir Vic, basic photography ko dati nung sa Intramuros eh. Sabi, yun daw pinakamahirap na field ng photography. May nagtanong eh. It is. It is actually, di ba, I have to agree with Sir Vic na sinabi niya yun. Kasi Sir Vic, I got to work with Sir Vic of FPF. One thing kasi ang natutunan ko sa pag-shoot ng, kasi sexy eh. Ang nipis ng linya mo. Linya, for, sir. There's a thin line totoo. Between porn and sexy. Kumbaga, yes. 'Di ba? 'Yun yung ano diyan eh. So saan mo paano mo ilulugar yung pag-shoot mo na hindi magiging ganoon. So tama nga. Sir, continue pa. Ayun. Tapos may nag-question ako. Sabi ko, sir, why? Tapos ang sagot niya lang sa akin, ay ikaw na mag-alam kung bakit. So taka ko, bakit? Eh, as a lalaki, syempre, magsisimula pala sa photography, hindi naman tayo hipokrito. Isa na isa ay sa mga sexy na, ano, di syempre, na-excite nung una. I started with my ex-girlfriend then kasi practice lang daw, try kasi kahit anong invite ko noon, nakaka-depress na nga, walang umu-uwi ng shoot. Kasi nude talaga yung gusto ko talaga, not sexy. Unlike kala sir, noon naman, pero nude talaga yung gusto kong itry na. Wala akong mapa-o kasi ang unang tanong sa'yo kagad na subject or na model, patingin ako nung shots mo, patingin ako na output, so wala akong mapakita. Saga sa umuo na yung partner ko before na sa kanya ko i-try para may maisend daw ako na ano. Then ayun.
una-una kasi ang kaya pala siya mahirap gawa ng emotions. So kailangan mo ilayo yung emotions na as a lalaki or as a tao sa ginagawa mo. Na hanggang ngayon, yun naman yung ginagawa ko pa rin. pag-abot ng camera, kailangan, wala, huwag masasabihan ng ba't ang laswa, ba't ganito, sir. Yun yung, kumbaga yun yung mindset ko during the shoot pagkaano. So, ayun. Yun ang feeling ko na ba't siya mahirap. Aside from controlling light, kasi ako, natural light lang ginagamit ko. Ay, hindi yun, ako, no? Hindi ako masyado po kasing, or baka, rason lang yun ang tamad na mag-setup ng ilaw. kaya more on ambient light lang talaga ako, window light lang. Kaya tapos sa room lang, room ko lang, dito lang siya sinushoot. Mm-hmm. Kasi nga, ayoko rin ma-blackmail or kung ano man yung security ng model or na subject. At least sa bahay tayo, nakikita mo yung mga kids ko, parents ko, nandito. So, safe ka. Diba? Yun naman yung ano. Kaya hindi ako masyadong, unless kaklose ko na yung model, pagka nag-suggest siya ng gusto ko yung room sa Airbnb ng mga ganito, ayun. So ayun yung mga variety. Okay. Okay. Mm-hmm. Ganda maganda sa Pinas eh. Oo. Tapos, aside from kay Sir, hindi medyo takot. Katulad na sinabi ni Sir Pay, medyo ano ako, hirap ako dun sa, yun nga, pagka class A na model. Mm-hmm. Kasi more on yung shooting ko, emotions talaga. Not on a professional na model. Kasi pagka professional, mabilis na silang kuhanan talaga eh. Ito mga madalas kung kumapansin nyo po, o ni Sir ni Rommel, Sir Rommel, yung mga sinushoot ko is common na subject, like common na babae, like estudyante or nag-work. Hindi talaga sila model yung profession po. Yung mga na-invite ko. Usually mga mom na nga ang nakukuha na ko. Okay. So yun, actually, okay. So may nabanggit actually si Sir Ouie na gusto ko rin itanong kay Sir Phey and then si Franco nang magtanong kay Sir Yohan. So nabanggit niya yung term na ano eh, yung actually sinabi rin ni Park, yung thin line between malaswa and art. Sir Phey, kayo po, paano nyo i-define or saan nyo nilalagay yung linya na oops, ito medyo malaswa na. Yan, oo. Pero ito, pasok pa sa art. Actually, ang tinatanong ko dyan yung model eh. Kung hanggang saan na makakaya niya. Kung sasabihin niya sa akin na hanggang ganun lang talaga. Hindi ako pwede na magpasta dun sa hindi niya kaya. Tatanungin ko naman siya before talaga ako mag-start lagi. Always yan, tatanungin ko. Hanggang saan ang pwede natin gawin or yung kaya mong gawin. Mm-hmm. Pag sinabi niyang hanggang topless lang, kunyari, hanggang topless lang. So, doon lang ako, hindi na ako lalagpas doon. Tsaka, ano, pag hindi ka, pag yung tendency mo naman talaga na ma-feel naman niya na kung parang pamanyak yung dating mo eh. Hindi yung professional yung dating. Merong ganun eh, yung medyo nagpipilit maghubad kasi nagkaroon ako ng kasamang ganun eh. Yung pinipilit yung model, yung tago na lang natin sa hubad agad. Tago natin sa pangalan na Rommel, ha? Para hindi lang ayun, ayun. Meron kasi ako nakasamang ganun eh. Yung tipong gustong hubad agad. Mm-mm. Kasi meron ganun model eh. Yung sasabihin sa'yo, okay, hanggang topless lang. Pero meron yung kasama ko naman. Sinabi niya na, pwede bang tanggal, ibaba mo na rin yung underwear mo. Mm-mm. Na, kasi hindi ako yung nag-front nun shoot na yun eh. So hindi ako makapagsalita. Pero alam ko yung tinanungan ko na model kasi. Okay. So, yun yung hindi ko pwede nagpasin. Doon yung may fine line sa akin na it's up to there lang talaga. Okay. So wala then, sa akin yung medyo art eh. And then sir, pero ganito. So I would think na syempre bago nyo gawin yung shoot, may konsepto ka. May kumbaga sa perspective mo pa lang, may konsepto ka na parang gusto ko sana ganito yung kalalabasan yan. Ganito yung parang... paano bang explain yung kung paano ipopwesto yung model, saan ka popwesto. May peg na. Meron. Kasi pag diba, nag-umpisa kami ng shoot, lalabas na namin lahat ng, for example, yung lingerie niya, ilalabas namin lahat yun. Mm-mm. Normally, sagot namin yun eh. Mm-mm. Labas na namin lingerie, papakita namin sa kanya yung, kumbaga, parang storyboard, parang ganun. Yan. Actually, exactly. So, pumapasok kayo sa shoot, nandun na yung storyboard. So, most of the time talagang ano na, parang, ito yung gagawin, ito yung gusto ko sanang mangyari, nasa sa model na kung kaya niya or hindi. Saka yes. nung bandang huli naman, nung naging trabaho ko na siya, meron na akong creative director na sinasama.
Okay. Nung naging trabaho ko na siya, kasi naging full-time na ako mag-shoot ng ganyan, meron na akong sinasamang creative director na from company na kumuha sa akin. Ina-ask ko talaga na specifically na kailangan ko isama yung, direct, yung creative director niyo para alam ko kung saan yung pupuntahan yung shoot ko. Yeah, ano yung peg na gagawin na hindi na ako yung oy, mali ito, kailangan ulitin. Yun ang ayoko mangyari. Gusto ko yung pag yung isang tira, tapos-tapos. Hindi yung babalik ako pa, hey, shit, gagawin ko na naman to. Okay. Yun yung ano, yun yung peg na pag nag-front ka, ay yung finultime mo na siya, pwede ka na magtanong yung ganun minsan eh. Okay. Si Edwin Loyola nag-post, si Rommel daw ang gamit sa pang-shoot ng nude is macro lens daw. Ay, Kuya Edwin, tumpak, natumbok niyo po. Totoo-totoo yan. Na-experience ko na po, nakasama ko na yan si Rommel eh. Nilaglag. Nilaglag talaga. Maki, umayos ka. Hindi ka naman nag-shoot. Ano ka ba? Eh, ako yung ginawa mong creative director eh. Sa akin mo tinuturo. Maki, makipakisabi na sa model. Macro, macro. Oh, di ba? Hindi, joke lang. Ano lang po yun, biro lang po yun. Hindi po ganyan ka, ano, kasama si Rommel. Pero mamaya, malalaman natin. Hindi naman. Hindi pa naman ho. Hindi pa. Hindi. Okay, Doc Franco. Hanggang bisita. Sige. Ang tanong natin kay Ginoong Yohan, ano ang evolution? Ang evolution. Ang dadali na ang tanong sa dalo, bigla hindi na ang pinahirapan si Yohan. Alam ko, same question eh. Inahanda ko na yung question. Pasagot yung mo na yung same question bago nyo mag-shift, pabira. Kahit para may galing ka na. Ang galing ka eh, di ba? Parang, di ba, ready-ready ka na, tapos pagpasok sa general, bigla, iba tanong? Iba yung tanong, bigla? Hindi, natandaan mo kasi alam ko ginawa natin ito last time eh, di ba? Meron tayo isang interview, ganyan eh. Lima sila, yung lima, yung apat, tatanungin natin. Pero pagdating doon sa huli, iibay natin yung tanong. So, yun ang pagandaan. Ganun. Hindi. Sige, dakunakadang. Continue. Same pa rin, same question po, Sir Yohan. Yung ano po, yung turning point niyo from ano, yung, para nabanggit niyo na nga kanina, baga more elaborate po yung ano. Yung transition. Transition ng art. Regarding dun sa thin, totoo naman yung sinabi ni Park na there really is a thin line between sexy and pornographic. Actually kasi madalas nagde-depend yan sa tumitingin eh. Tama, isa rin yun. Para sa akin, it's artistic, pero para sa iba, it's not. So, so mahirap talaga. It depends largely din sa viewers mo eh. Pero as far as considering yung sabi ni Faye, yung comfort level ni model, as long as she's still comfortable doing that kind of peg, that kind of concept, then that's okay. So, minsan, you would normally ask, ako, I would normally ask a model, gusto mo ba, pwede ba natin gawin to? Isang tanong, isang sagot. If model says, no, I can't, then tapos na usapan. If she says she can, then I'd still ask the second time, okay lang ba, gawin natin? But parang ganun, just to confirm. So, wait, okay. Follow-up question and then answerable by all three of you po. So do you actually have them sign a waiver regarding sa shoot or it's verbal? Ang tawag dito, model release form? Something like that? Yeah, and yung actual shoot. So on the shoot itself, usually ang first protection ng photographer and lahat ng concern doon sa shoot is merong waiver form yan na parang this is gonna be a nude shoot, ito yung kasama dyan, everything, something like that. Or lahat ba ng naging shoot nyo is more on the verbal lang ng mga agreement? Ako na siguro unang masasabihin. Sige pa. I guess verbally, yes. Mm-hmm. Pero since most of the things that we discuss is through chat anyway, so that becomes somewhat a written agreement na din. Agreement, yes. Nasa chat namin eh. So parang ganun na din. So we stick to it. Saka I'm not the type na tipong pag nandun, biglang may papagawang iba or something. Mm-mm. Okay. Most of the time talaga kung ano lang yung napag-usapan sa chat, yun lang. Unless otherwise, si model na yung nag-request ng pwede bang ganito, pwede bang ganun. Exactly. Good. Yeah. Okay. Sige po, Sir Pei. Kayo pa. Ako, pareho eh. Pag talaga medyo trabaho or professional, required talaga magpa-sign ng waiver. Yes. Model release form. Pero pag minsan yung halimbang self-project lang, minsan verbally and same as the text.
Oo. Sa okay. Ano sa on sa the... WhatsApp or sa messages meron ng okay. Record eh. Yun. Okay po, Sir Ouie. Sa inyo, Sir Ouie, since mga normal na Filipina yung sinushoot mo, may mga waiver ka bang binibigay? O... Akin, chat lang. Tsaka yung ano. Kaya pagka may dumating dito na ang shoot is implied lang, pero gusto niya biglang ituloy sa nude, mag-chat kami during the shoot. Lalabas ako, mag-yosi. Tapos, sure ka na ba ma'am, nude tayo? Para may kopya ako na yung siya sa nude. Okay. Yes, yes. Lagi yun ang inaano ko. Tapos, ano ba? Lalo pag yung mga medyo erotic na na-shoot kasi nag-shoot din ako. Like yung may shivery, etc. Ganon. Importante rin yun. Pero pag mga paid shoots, meron naman contract po ako. Pagka sa mga nude po. And I would think, ito yung nag-ano, yung parang yung kanina nga, yung magsa-separate doon sa kung malaswa or nasa pasok ng within the professional art. Kasi nga, all three of you agreed na merong pang hahawakan na, yes, na proheba or na parang chat, whether it's chat, it's verbal, kahit hindi pa nga yung actual na waiver form, pero meron din naman na magkakasamang waiver form, and then yung like nabanggit ni Sir Ouie na during the shoot, it's a chat para merong kang protection din siguro. Protection yun eh. Kasi diba, syempre nga, mahirap na baka biglang balikta rin at sabihin na wala tayong pinag-agree ganyan. So na-force, mas mahirap ang ano nun. Lalo na, I mean, not to be unfair, pero ayun nga, mahirap na sabihan ka na parang napipinilit na lang ako nung nandun na hindi ko nabaliktad na. Nagkaipitan na. Kasi based din on my XP, marami rin di babae na parang hindi nakakapalag during the shoot. So mahirap ko masabihan na hindi kasi ako nakapalag, sinabi lang ni sir, nude ako. Parang diba? Sasabihin parang gano'n, napilit lang. Marami yes, exactly. Maraming girls or women na gano'n ang personality na oo lang. Nahihiya mag-say no. Nahihiya no. Tama po. Okay, so pagdating naman doon, actually kanina nabanggit ni Sir Yohan, twice or thrice actually tinatanong na, is it okay? Do you apply it all sa lahat ng shoot na ginagawa ninyo? Yung so bawas una tinanong na nagsabi siya okay naman po, and then the second time around bago pa ituloy yung actual shoot, you actually ask again na is it really okay, and then on the third time around na talaga bang comfortable ka. So do you apply that sa lahat ng shoots? Meron din kasi minsan kasi pag nagshoot na ako parang friend na eh, parang tropa-tropa na na. Tama. Parang piruan na eh, nag-umpisa na ano, gagawin na natin to. Sigurado ka na. Parang mga ganun. Okay. Kaya meron ganun ng time eh, kasi pag nag-shoot na talaga is, hindi ka pwede maging parang malamig eh, parang, trabaho lang to. Normal talaga papangit ang litrato mo eh, kahit anong gawin mo eh. So meron parang tropa-tropa na, eto, game na, sigurado ka na. Okay. Doon na talaga. Kayo po, Sir Yohan. Medyo related din doon. So kumbaga, pag kasama mo na si model, you get acquainted, may time together na kayo, so to speak. Yes. Parang, so medyo nakikilala mo na siya, nakikilala ka na niya during the shoot itself. So minsan kahit sa chat pa lang eh, medyo mababasa mo na eh, if okay naman si model. Yes. And then yun nga, pagka nakaramdam ka na ng ano, ng you feel comfortable with each other, then that's the time I would ask sometimes na okay lang ba, gawin natin to, ganun. Pero still, with the disclaimer na okay lang, hindi. Kasi may ibang models actually. Yun nga, gaya din ang nabanggit ni Sir Phey, hindi masyadong makapagsabi ng no. Yes. They can't say no. Sa akin, okay lang. Hindi ako magagalit. Meron sa akin ganun. Umuuno. Hindi kita pinipilit. Sabi ko, okay lang. Kahit hindi mo kaya. Okay. So, ayun. I-gauge mo rin talaga kung paano. Yes. Connected dun sa sinabi niyong tato actually. So, sinabi niyo nga na during the shoot, kinakausap niyo. Kasi nga, mag-iiba eh, yung mood doon sa sa studio. So, I would think you're trying also to build rapport doon sa model. Okay, pagdating naman sa building ng rapport, did it come easy for all the three of you? Or
over time or through experience nyo na lang siya na-build na parang, ah, ganito dapat siya i-approach? Binabasa nyo ba yung parang on the first impression, binabasa nyo ba ano ba yung kaya nito ni model? Do you think kaya nyo siyang kausapin? Yung mga ganyan. Start naman tayo kay Sir Ouie. Okay, sir. Sa akin, sir, kasi based sa experience ko, usually mga first-timers yung mga nashoot ko, sir. Mm-hmm. Marami. First yung shoot nila ngayon. So, marami na nahiya. Ang unang sinasabi ko, tanggal ka muna ng garments, undergarments. Okay. Tapos nandiyan lang siya, nag-e-edit lang ako. Andito lang mm-hmm. sa room ko, naked. Mm-hmm. Para latas conversation, nag-e-edit ako, labas ako, yosi. Mm-hmm. Para lang una, yun nga, makabuild na rapport, medyo ma-relax siya, na naka-nude siya, gano'n. Mm-hmm. Na ano, tapos yun, dun ko na rin minsan pinapasok yung ulit yung conversation namin before na paano ba to, ma'am, popost ba natin to ng censored, okay lang ba to sa website ko, yes, na censored, yes, tapos craft okay. ba yung pace natin, although nasa conversation na namin siya kung paano yung shoot, mm-hmm. ulitin ko lang verbally sa kanya, yes. para lang talagang Klaro. Oh, tapos para yes. sure ka na ba talaga, ma'am, na ito, nude tayo, paglalo pagkita yung mga face. Exactly. Pag may mga teacher tayo na subject, ay na models, gano'n. Mm-hmm. Kasi medyo strict sa law natin yung gano'n sa profession, mm-hmm. yung mga doctor. So, lagi ko nakikita kay Tulfo yung ganyan. Iyan po. Diba? Tapos Judge. Kaya maganda pong i-sure natin muna talaga yung subject. Tapos mm-hmm. priority is their security muna. Okay. How about you, Sir Yohan? Sorry, medyo na ano. Same thing. Pagka, mm-hmm. ano, de, I usually start my shoot ng the usual thing. Kung ano napag-usapan, ganyan-ganyan. And mm-hmm. then, as the shoot progresses, dun ko nag-gine-gauge si model mm-hmm. Kung, if I think na it's even safe to ask to begin with or not. Yes. Yung pagtanong muna. I-gauge ko kung kaya kong matanong o hindi. Kasi talagang mm-hmm. okay. there are models na talagang hindi ko ma-feel na tanungin pa kung okay. gusto niyang mag, let's say, mag-topless or what. Pero merong iba, I feel I can ask. Pero yun nga, still, the same thing. It's a question. You can say no, you can say mm-hmm. yes. So walang sapilitan. Yun yung importante. Then, Sir Yohan, follow-up lang. Any something like parang when it regards to the conversation with the model, may nangyari na ba na parang, okay tayo. Yun nga, sabi mo, oo lang sila ng oo. Then, biglang, at the end of the shoot, parang, the offense, pinagawa mo, dahil oo lang sila ng oo. Na-experience mo na ba yung mga ganung? Taka, sorry, nagbili ako. Shoot ka. Okay. So, yung any instances na, di ba, normal, yung models, hindi siya, lagi lang silang oo ng oo with regards to the team. Kaya lang, after the shoot, parang, ay, hindi ko pala kaya yung mga ganyan. Parang ganun. Eh, may output na lumabas. Any instances na nangyari yung mga ganun. Wala pa naman. Although there was one instance na I asked the model if she can do topless. She said yes. Okay. Pero kumbaga, the way in her process of saying yes, medyo binabasa ko siya. So until nagsushoot na kami nung peg na yon, mas nararamdaman ko parang nanginginig siya o parang hindi siya talaga komportable. Ako na mismo yung sabi ko, wag natin tuloy. So, okay. Kasi parang yun nga, parang nahihiya siya mag-no lang pala sa akin. Oo. So sabi ko, that's perfectly fine, it's okay, hindi naman ako magagalit sa'yo kung mag-no ka. Hindi ko na tinuloy. Sige, wag na lang tuloy. Kasi so, talaga, nakita ko sa kanya, oo. Hindi na siya komportable. So, hindi na, sabi ko, wag na lang. Okay, so... So yun, ganun lang. Pero wala pa naman instance na nagalit or what. Or, mm-hmm. or worst case scenario, like you said, tapos na yung shoot, biglang nailabas na, na-upload na ibang shots, ganun. Actually, may instance na naka-upload na yung pictures and then years after, nire-request ni model na tanggalin ko kasi nag-a-apply for FA or work for Dubai. Or something na hindi dapat makitaan siya ng sexy pictures.
Ah, okay, so, okay. So, dumating lang sa point work purposes lang naman. So, yun lang, pinababa lang yung pictures and that's fine kasi ilang years na rin naman ago yon. So, wala naman sa akin pag gano'n. Yun. Thank you, sir. Sir Yohan, kayo naman, Sir Phey, any difficulties na experience mo when it comes shooting sexy shoots ganyan? Nor kasi may time na kailangan mag-casting. Yung time na yung moment na mamimili kami na muna ng model, doon pa lang medyo pinapakiramdaman ko na kung madaling pakisamahan to. Meron kasing pagpasok pa lang, alam mo, suplada na eh. Yung parang mataray na kagad. Doon pa lang alam ko na minsan na medyo baka mahirap makatrabaho to. Or pag doon sa casting, medyo kinakausap na namin yun. Normally kasi pag yung trabaho part na ha, pag ganun, yung kasama ko yung director, medyo kinakausap muna namin siya. Titignan muna namin yung attitude niya. So yung sa ano naman, kakausapin, sasabihin naman sa kanya lahat na ng director na ganito yung peg namin, ganito. Meron ka bang ayaw gawin o hindi mo kayang gawin sa gantong peg na gagawin natin sa shoot na to? Normally, sasabihin na naman na yun. Pag okay sa kanya, so wala kaming problema. Kahit ano mangyari sa shoot, wala kaming problema kasi umuon na siya doon sa director. Yun na kasi yung kontrata nila eh, pag yung sa trabaho. Pero pag yung personal, talagang same as boss Yohan tsaka Ouie is talagang confirmation lagi. Laging may confirmation ako na kahit walang sulat-sulat verbally, parang yun nga yung sinasabi ko, parang kahit biro-biro talagang kailangan kong confirm na okay lahat ng gagawin natin to. Oo. Okay. Na, yung picture na yun, pag alimbawa yung personal projects ko, pag sinabi ko to sa model, pictures mo na yan, bahala ka na dyan, hindi ko ano yun kasi pareho tayong may deal dyan, ex-deal na ako yun, for example, ex-deal yan. Nagpa-shoot ka sa akin, bibigay ko sa'yo yung litrato. Uh-huh. Pwede mo gamitin yung picture as however you want it. Yes. Pwede ko rin gamitin yung picture kung paano ko gusto, kung gusto ko i-post o gusto ko ilabas. Okay. Yung basta may understanding tayo nun. Normal. But okay, sir Phey. If I follow up ko lang kasi, you're actually shooting both local and foreigners. Tama? Okay. Does yung culture ba, does it play a part doon sa kung paano mo na nako-conceptualize yung shoot. Kasi say, with foreigners, I would think they're more liberal pagdating sa ganyan. But still, of course, like, binanggit mo nga, nagpo-produce ka pa rin ng waiver form or yung verbal agreements. Pero, kumbaga parang on the first instance, kapag nilapit mo yung isang foreigner, ito yung concept ng shoot ko. Is it, most of the time ba, laging yes agad yung sagot? Dahil they're more liberal pagdating sa ganyan na mga klase ng shoots. Eh. Or is it, also the same as with our Filipinas na medyo iisipin pa ganyan. Mas madali pag yung foreigner. Okay. Kasi first thing is, bago ako mag... Ito yung point of personal projects na lang. Mm-hmm. Bago ako mag-approach ng model is sisiguraduhin ko meron akong ipapakita sa kanya. Mm-hmm. Meron akong kaya kong backupan yung i-represent ako sa kanya. Mm-hmm. So, magpapakita ko kung gusto ko, halimbawa, ang theme ko ngayon is sa beach ako ngayon. Mm-hmm. Ayan. Yes. No? May sample na. Okay. Kanyari kung sa, halimbawa, sa beach ako ngayon. Mm-hmm. So, papakitaan ko siya nung mga ginawa previous works ko nun sa beach. Kasi okay. Every summer talagang meron akong ganyang gagawin eh. So, papakita ko sa kanya, ganito ang theme ko ngayon. Okay lang ba sa'yo yan? Normally, most of the time, 98% oo naman sila eh. Pag nakita nila yung previous work mo na hindi naman siya yung bastusan ng dating. Yes. Okay lang sa kanila. Tsaka minsan pa nga pag medyo naging komportable na sa'yo yung model, sila pa yung magsasuggest sa'yo eh. Sila pa yung sila pa yung magsasabi na I'll take my top off. O sige, hindi na ako nagsabi nun. Sana sa kanya na magagaling yun. Okay. Minsan siya pa yung magsasuggest ng pakishoot nga lang ako ng nude kahit konti lang sa area na to. Normally sila na nagsasuggest nun eh. Okay. Yun yung madali na yung katrabaho. Sa mga foreigners yan. Mm-mm. Okay. Mm-mm. And then, if you compare it with local, sige, ano naman ang experience when it comes to pag medyo yung local na lang, mga kababayan na lang natin. Let's put it that way. Dito kasi bihira ako makashoot nung kababayan natin eh.
sa totoo lang. Siguro a few times, pero talagang medyo sarado talaga eh. Mm-hmm. Merong gap lagi. Kahit Tagalog, okay. ng, Tagalog na yung approach ko, medyo may gap pa rin na hindi kumakagat, pero hindi ma-catch yung parang yung connection nila between the photographer and the model. Oo, medyo tensionado lagi sila yun, pagdating sa concept na yun eh. Yes. Hindi sila yung medyo open sa harap ng tao na nakagano. Mm-hmm. Either na may kasama siya. Mm-hmm. Normally naman pumapayag naman ako na may kasama siya. May kasama siyang kaibigan. Yes. Huwag lang ang boyfriend. So, normally magsasuggest ako, sige magsama ka ng kaibigan mo, best friend mo, pinsan mo, whatever. Okay. Huwag lang ang boyfriend. Yeah. Babalikan natin yan. I-follow up ko na yun. Hindi ba maya, si ano muna, sila Sir Yohan naman. Kasi kasi yung question ko kanina, naka-based doon sa differences nga nung between yung, kasi kay Sir Pei, nga, may foreigners siya and then may mga locals na models na who does the nude photo shoot or the sexy shoot. So mas, ang sabi ni Sir Pei, mas madali nga, yung culture kasi maglalaro na dyan eh. Dahil ang kultura ng mga foreigners aga, liberal, wala masyadong arte. Hindi, wag natin sabing arte. Hindi ako arte. Hindi, it's more of yung confidence ng model na parang kung sinabi sa kanya na in-approach sa kanya is gonna be a nude photo shoot or a sexy shoot. Sa kanila parang, mabilis. Okay, go tayo dyan. Okay, parang let's try it. Mm-hmm. Oo. Pagdating sa local, yun nga, medyo conservative. Babalikan natin yung sinabi ni Sir Pei na yung nagpapasama siya. Puntahan muna natin yung kay Sir Yohan and kay Sir Ouie. Kay Sir Yohan, mostly it's locals, correct? Yes. Okay. I've shot foreigners pero for a client saka out of 100% ng shoot ko, probably mga 3% lang yung foreigners. Okay. Sige, yung your experience naman na yung sa approach, so katulad na sinabi ni Sir Pei, sa kanya, madaling approach eh, nung sa foreigners. Sa inyo po, ano naman ang experience? Still foreign versus locals? Yes. So, dun sa foreigners, again, it was a similar setup ng kay Pei na merong handler. Mm-hmm. Na shoot sa akin, mga Russian sila. Okay. The only problem I had was language barrier. Kasi yung Russians, they don't even know how to speak English. Okay. Not even English. Okay. So gumamit pa ako ng Google Translate sa phone. But at least diba available na at the time. Oh, okay. Google Translate, I'll say it in English here, naka-translate siya sa Russian, ipapabasa ko. Okay. Pero yun nga, yung naging mahirap kasi yung Russian models na hindi talaga sila models eh. Let's just say the shoot's purpose is for profiling. Okay. Okay. Yun yung client. Okay. So, pero ano naman, legal naman yung pagpasok nila dito, legal. Ah, legal naman yun. Legal. Okay. Baka mamaya may mafia na pala tayo ng mga Russia. Legal naman sila dito. Legal. So they're not really the typical models or foreign models na tipong you don't even have to instruct how to pose. Okay. Pero ito talagang spoon-fed. Talagang literally, I'm doing the pose myself sa bed, for example, para magaya. Wait. Okay. Sige. Natin yan. Teka lang. Kasi Ang hirap nun. Okay, so yun. So, I would think nung binanggit mo kasi na you're spoon feeding nga yung model. So, kayo yung, ikaw mismo ang nagpo-pose sa bed, hindi mo dinadirect, as in yung hahawakan yung model and then i-arrange. Tama ba? Actually, I do that. Actually, that's the first thing I do. Worst case scenario na, kung talagang hindi niya makuha, hindi talaga kaya. Yung pose na pinagagawa ko. Okay. Get out of the bed, I'll go there. I'll do the pose. Okay. Talaga hindi niya makuha. Nandun na tayo sa usapan na yan eh. Kasi, okay. Anahin natin yan. Medyo laruin natin yung tema na yun. Okay, kasi, sa foreigners, ako sa foreigners, mas nag-a-apply yung kapag nahawakan mo sila ng walang consent, sa kanila actually nangagaling yung mas maraming sexual harassment cases or lawsuits. Kasi nga, although liberal sila,
pagdating sa yung touching any part of the body, sila actually yung pinaka sensitive o mas sensitive sa ganyan. So yeah. Paano mo na ano na na, na hindi na prevent eh, parang kasi nabanggit mo nga you're giving them the yung post na kailangan mo. May times na let's say for example yung shoulder nila. Hindi nila makuha yung angulo na sinasabi ko. Mm-mm. I would ask, okay, is it okay? Para tatanungin ko na. Yes. Okay. Okay. May permission niya, naman. Katawakan ko ganun or what. Mm-hmm. So, pero thankfully, wala namang instances na I had to touch a sensitive part of the body. Mm-hmm. So, or kahit yung mabrush lang, di ba? Kasi yun ang iniiwasan natin. Yes. Ganun-ganun lang po. Ganun-ganun lang. Okay. So yes, there are times I really have to do that. Pero, sinampol nga ni Rommel kanina, natawa ako. Ang sabor! Tapos ko Rommel ang gumawa. Medyo nasanay naman na ako na verbally ma-instruct yung tamang yes, post. Okay. Up, down, ganun-ganun. So, tama po ba ang ginagawa ko? I-touch nyo po ako. I-touch nyo po. I-touch nyo. Touch me. Okay na. Okay na yung post mo. No? Okay. Ayun, teka. Okay. Medyo nadidisconnect yung mga ano natin. Ginegera na nga ni Park yung PLDT ngayon eh. PLDT, baka naman. Papunta na dyan eh. Diba? Papunta niya dyan so, si Park eh. Same question kay Sir Ouie. So si Sir Ouie, correct me if I'm wrong, locals. Yes, sir. Okay, sige. May na-shoot din naman ng mga foreign, pero hindi naman sa pagano, pero medyo mahirap kasi nagde-depend sila sa mood board eh, kung naisesend mo yung storyboard. Okay. So yes. Yung peg. So nude siya, pero more on usually mga fashion ang nagiging ano, pero that's not my style kasi eh. Pero ayun nga, may mga nakaka-work din naman ako. Hindi naman work, talagang personal shoots na siya na foreign. Pero more on locals talaga po ako. Okay. Sa locals naman, wala namang hirap rin kasi beforehand, mapapansin mo na kagad na nude yung gusto nila. If nagla-like, mapapansin mo. Pag portrait yung post mo, hindi sila nagla-like. So, doon ko palang malalaman if medyo interesado na sila sa ganong shoots eh. Mm-hmm. So, doon na mag-search yung conversation na if there's any chance na makapag-shoot tayo ng ano. Tapos, pero hindi ako nagbibigay ng mood board. Like, unlike kala sir. Ang reference ko is my shots or unless sa kanya galing. Hindi ako nag-dapos. Okay. Doon ko na siya susundan ng pag sinabi, example, naka one piece or yung one scene na, na lingerie. Doon ko na siya sisende na mas okay siguro if lace type, kung ganito yung area natin or outdoor, medyo ganito. Doon napapasok yung mga ideas ko. Pero yung... Okay. So Sir Ouie, parang sa inyo is more of being spontaneous na nando na kasi. Hindi sir. Siya yung hindi siya yung katulad ng ginagawa nila Sir Phey and nila Sir Yohan. Meron ng ano eh, meron ng yun nga storyboard na sinusundan. Oh, sir, tama. Okay. Yung sa inyo is more on the spontaneous side. Spontaneous, tama okay, po. Okay. Ang ganda. Yon, iba-iba no, iba-iba ng concept si Nano. Nakabalik na si Park, nakabalik iba, na. Yan. Nandiyan? Ikaw naman, nag-CR lang naman yung tao. Ginere. CR lang. May question sa tatlo natin. Yes, sir. Go. Pwede mo na akong, pumasok. Yes, sir. Pwede lang, ha? Kayo naman mga dilawa, nagbiro lang naman ako na DSD. Sinumbong niyo agad ako kay Panidina. Pinutol agad PNDT ko. Tinanggal ko na ako yung jacket. Sobrang naman kayo. Nagbibiro na po ako. Nag-init. Alam ko kung ano yung reaction dyan na yun. Lahat ng pawis. Biglang brrrr. Mayroon. Gusto mo ng ano, ha? Chocolate bliss, no? Guys, I'm sorry. I don't know what happened. This is the very first time na buti na lang ang setup ko kanina dito continue feed at the photo host. Iba ang ano namin, bossing yun eh, galing na yan. Anyway, bago tayo mag-punta. Apologize lang muna ako sa mga guests. So, Sir Yohan, Phey, saka Ouie, sorry for the nangyari. Momentary lang naman siya nawala. Anyway, bago tayo mag-continue doon sa question ni Doc Franco. Doc Franco, wait lang ha. Papashoutout muna tayo kay Rommel kasi ang daming dumagdag. So go ahead, Rommel.
Pa-wash out daw. Yeah. Okay. Parang magandang gabi, Sir Eric Rivera. Cristian Gonzales, Walter Iglesia, Bart Soriano, siyempre si Bart. Sir Dennis Belen. Hi Bart, good evening. Si Sir Ibarra Derry. Sir, Sir Derry. Nako, mukhang ano, mukhang makikinig si Sir Derry ng mga tips natin. Si Sir Joselito Gakuma, magandang gabi. Sir Jason Galer, actually may isang question dito, may tanong si Sir Eric. I-address na siguro natin ito. Sabi niya, guys, what are the thoughts about model selling your output in websites? Example, some of the websites. So, wag natin sabihin yung website. Oo, kunwari ka pa, alam mo naman eh. Hindi, ko alam. Do you include this on starts your model with the letter O, form? Diba? Starts with the letter O. Nandun ka, diba? Nandun ka kaya. Actually, hindi ko. Ayun, any thoughts selling the output in the websites? Siguro unahin na natin si Sir Yohan, kayo po. Sa akin sa ganyan, most of the time naman, nagpapaalam din si model sa akin. Okay. And most of the time din, hinahayaan ko na lang. Kasi, kumbaga parang, I just don't want to make things complicated na lang. Total, the photo has already served its purpose. Naging portfolio ko na. Naging portfolio ko na niya. And total, siya rin naman yung magbe-benefit from that photo by selling it to those websites. So parang, sige, let's not make it complicated. Go right ahead na lang. Okay. Parang, yun, ganun, pinapabayaan ko na lang, or pinapayagan ko na lang. Kayo, Sir Ouie, any takes po doon sa thoughts, outputs na binibenta ng models sa websites? Sa akin, sir, kasi meron kami mga set na para doon talaga. So, inaalo ko naman sila. Tapos, sila din naman, parang mutual understanding na lang na wala namang problema sa akin. Kasi sabi nga kanina ni sir, na photos mo yan, sa akin walang problema kung kusan mo gamitin, kusan mo ibalandra or i-post, ganun po, sorry for the word, para ano, tapos, yun nga, nagagamit ko din naman siya. Nagpiprint kasi ako ng shirt ko minsan, ganun din. Papaalam ko rin naman, pero pinapaalam ko naman na sa kanila na eto yung napili kong photo, picture mo yung gagamitin for the next print ko or magpiprint out ako kasi merong may gusto. Ayun, kasi minsan nakakabenta rin po ako ng picture, printed na picture. Pinapaalam ko muna po dun sa model kung okay lang sa kanya. Tapos gantong size. Tapos, pero pag baka ganun na pinagkaperahan na for me, sa akin, binibigyan ko po yung model po. Okay. Okay. Nagbibigay ako. Tapos nakikita ko yung conversation. So parang may royalty na yung model. Yes po. Oo. Tapos good. Kasi papa-step down ko na rin yung photo pag in-upload eh. Kasi once na naka-print out na siya, property na nung parang gano'n na yung mong ibili. Yes. Okay. Patagdag lang ako saglit pala to. Regarding that, since yung question naman ni Eric dun sa ano is yung pagbenta lang ni model sa mga websites like OnlyFans or Alua. Ayun o. Oh. Yung OnlyFans po, nandun po si Rommel. Pakisubscribe. Kasi ganun. Kasi si model, Sir Yohan, touch nyo po ako. Hindi ko maayos shoulder ko. Sige pa, sige. Go. Pagka sa mga ganun websites, okay lang. Pero yes, it's a different story kapag meron talagang yung client talaga, let's say corporate client who wants to use our stock photos, that's a different story na. So pagka ganun, may contract na, may monetary involvement na. Yes, correct, okay. Correct. Pero pagka ganun, bibenta lang nila on their own, sa kanilang, on their own efforts lang naman, ganyan. So, nahayaan ko na. Okay. Okay, so Rommel, so kunin natin ang opinion naman ni Sir Phey and then may question si Sir Doc. Could I catch up yung mga nangyari during the time na napag-tripan ako ng PLD? Just to, para alam ko lang sana kung mga itatanong ko pa. Okay. So, kanina actually, nung nawala si PLDT sa bahay ninyo. Hindi. Huwag mo pagandahin. Nung napag-tripan ako nila Pangilinan. Okay. 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 Wag mo. Hindi ko sila titigilan ngayon. Grabe talaga. Laki na lang. Wala na forever na yan. Baka ma-disconnect ka na naman. Biro lang naman ako na nagmomotor ako kasama niyan. Uy, pambihira. Baka ma-disconnect ka na naman. Ang mga naging discussion namin nun was yung more on the waiver forms, yung affirmative. And then, yun nga, kasi nabanggit nila
na bukod sa meron ng waiver form, during the shoot, meron nangyayari na during the shoot, i-chat-chat kasi para i-chat merong pa merong ano eh, merong proof nung usapan na hindi lang basta verbal. Pero pinagsasabay nila eh, like may waiver form, may verbal agreement, and yung nga, yung nasa chat na during the shoot. Kasi nga, ang gusto rin naman, protektahan nga yung side nila. Kasi nga, ang hirap na, ang hirap na nag-agree lang, tapos biglang babalik ta rin. Ang hirap nun, syempre. Lalo na yung concept ng shoot nila is on the sexy side. Remember yung last week, we were talking about the model release form and those waiver, yung mga ganun. Are those yung mga yun are currently available online to be used by anyone? Or talaga meron silang sariling personal template already? Yung sa mga ganun. Kasi you were talking about ano, para lang for the sake ng mga bagong nakikinig or yung mga baguhan, saan sila makakakuha ng mga ganung form or template? Ano ba yun? Sarili niyang you created your own wordings there and it was designed for your own style of work ba? Or ano ba? Or meron talagang abil? Yes, sir. Yeah. Meron akong ano, na actually ginugol ko lang yun eh, yung release form na yun. Tapos inamend ko na lang yung ibang terms na pwedeng gamitin sa akin dito. Okay, so that would be the geographically designed for your type of shooting dyan sa Hong Kong. Kasi would be different kasi ang situation dito sa Pinas, di ba? Ganun rin. Now, ang question dyan, does it cover everything like social media, yung mga ganun, or talagang ano general usage lang yung photo ba yung mga ganyan? Actually, general usage, kasama na siya din sa social media. Pag ganun. Alright. Wag lang i-event. Ano lang, pag client under client kasi, under trabaho ng client, is hindi nila papayagan ipabenta. Kasi bayad ng kliyente yung shoot na yun eh. So, hindi sila papayagan ipabenta. Pero pag personal projects ko, okay lang sa akin kasi verbally nag-uusap naman kami na kung pwede, gusto ng model na, ay gusto kong ano tong picture na to ipaprint sa ano na ganito na poster ng siguro DJ party ganun. Okay lang sa akin. Pwede okay lang sa akin yun kasi una na-expose din naman ako doon. Pumapayag din naman. Nagagamit ko rin naman yung picture niya for portfolio wise. Portfolio wise ko or minsan nagagamit ko siya pang contest. Or minsan merong part na halimbawa may gig ako, may show din ako na kakailanganin kong gamitin yung picture na yun. Nagagamit ko rin. So win-win both situation win-win kami sa both situations. Okay. All right. And then also Park, natakal na namin kanina yung when it comes to yung parang yung cultural differences dahil nga sexy shoot to so between the locals and the foreigners. So na-discuss nila actually sabi nga nila when it comes to foreigners madali actually kausap talaga. Kasi naglalaro doon yung pagiging liberal nila. So it's the locals. Hindi naman sa hinahamak natin but ano natin eh, parang kultura natin talaga. Conservative talaga yung approach. Yep. Medyo medyo nandun pa yung tension. Pero yun nga, nabibuild naman nila through experience yung rapport. So kaya na nilang i-approach yung model or yung whether it's a local or it's a foreigner. Yung approach pa lang, kayang-kaya nila. Ang galing nga, ang galing. Action. Okay, sige. Go ahead. Continue, guys. Sige, ayun, sorry. And then, So, si Doc Franco may question actually sa ating mga guests. Go ahead, Doc Franco. Question to sa ano, syempre sexy shoot yung mga sexy binibini ang shoot natin. Have you ever experienced mga sirs, yung mga tropa natin, mga lalaki, sasabihin, uy, pasama naman, pwede pag, kahit mag-assist ako, tagahawak ng ilaw. Have you ever, na-experience mo po yun? 99.8% meron. 99.9% na, sir. 99.9% libre assistant ko eh. Laging libre assistant ko. Walang bayad ang assistant. Tsaka yung mga padaplister na mga patinginan raw. Galawang Marcelo. Atay natin yung sagot nila. Ang sagot naman ni Sir Yohan. Sige, Sir Yohan. Tapos, pa-follow up ko yan. Sige, go ahead po, Sir Yohan. Sir, totoo, hindi na mawala yan. Okay. Sama naman minsan. Although, most of the time naman, alam kong biro lang din. Pero minsan, minsan binabara ko rin eh. Binabara ang joke. Parang, kaya nga na-invento light stance, di ba? Okay. Ayan, okay. So since, nasimula na yun ni Sir Yohan. This is addressed for you three. Since nabagit nyo nga, ayan, may mga barkada, na pwede yung
hindi ba nagiging punot dulo ng tampuhan? Siyempre, mayroon kami yung barkada na hindi na isama. Exactly. So, I'm curious, how do you, okay, hindi mo iwasan meron. So, how do you handle that? Bumabawi ka ba? Or you just explain pa rin? Ano bang ang ano niya? So, I wanna hear it from Yohan first. Sige. Yan. Sa tropa na who's not a photographer or who's not in this industry, wala naman. Or at least wala pa namang nagtampo or what, dahil hindi ko sinama. Okay. So most of them or all of them naman understands na it's not for them. Pero right, yun nga, although talagang humihirit pa rin yung iba na ganyan, sama naman daw sila, ganun-ganun. Mm-hmm. Pero it's all just ano lang, friendly banters lang or ganyan. Mm-hmm. Okay. Biron lang. Pero sa photographers, before, yes. Pero ngayon, siguro na mga nag-mature na din yung mga tropa, wala na. Pero dati, may ganyan na let's say, biglang nakita, nag-upload ka na lang, nag-shoot ka pala, ba't di ka nagsama, ganyan. Yan. Kasi nakakasira ng diskarte yung mga ganun eh. Yung hindi siya, of course, you want to invite everyone. You want to bring all your friends, pero you can't eh. Lalo na pagtrabaho, di ba? No, tsaka kung client ang sumagot ng shoot, hindi talaga pwede. Hindi pwede. Di ba? Okay. Distortion. Si Sir Ouie and then si Sir Phey. Sige, yung experience yun naman. Baka may mga barkada si Yohan dito. Yohan, ayusin mo daw sagot mo. Ayusin mo daw sagot mo, Sir Yohan. Sa akin, sir, madami. Yung pa-invite naman. Pag ganun, sir, kung talagang gusto kong makasama mag-shoot, mas magandang sa kanila na galing yung subject. Kung talagang, kasi maraming iba, padali, para medyo matuto, ganun, para may makuwang tips. Pag ganun, sige, pwede ko i-use yung space sa amin, pwede mo i-use. Ikaw kaya ko na magdala subject, ganun. Okay. Kasi maraming, ganun nga, nagtatampo. Tapos yun nga, pengi raw, pasilip naman ng raw. Hindi naman pwede din yung mga ganun. Alam naman nila. Pero pabiro nila na, pero alam mong gusto. Kaya, sasagutin mo na lang din ang pabiro. Okay. Sendan ko minsan ng nude ko, ganun. Yun na lang, pinapadala ko. Ang sarili. Pare-awing mo, binigyan mo ko ng idea. Pag nag-message sa akin si Sir Rommel, ganun na isesend ko. Rommel, patingin naman. Tapos, iba'y pinakita. Isesend na, yan. Mga macro lang na, mga close-up lang. Kaya pala sinabi niya, pare ha, may invite ako yung kaklose ko na sa shooter. Yung pala yung ibig sabihin na kaklose, nahihingan niya. Okay. Wala kaya. Malinaw. Alam na. Si Sir Phey naman. Ay, pag yung mga tropa-tropa? Yes pa. Lagi meron. Pero, pumapayag ako pag alam kong personal project at hindi madami. Normally, isa lang. Before yung mag-shoot, may sasabihan na ako, mag-shoot ako ng ganito, gusto mo sumama, kung ano, ikaw mag-assistant. Kasi in that way, nakakatipid ako sa assistant fee. Okay. Oo nga naman. So, marami ka rin papakainin. Pero okay lang yan. Maliit na budget na lang yun pag ano eh. Kasi mas mahal magbayad ko ng assistant eh. Kesa sa pakainin ko siya. Okay. Nakakapagod kaya magdala. Normally ganun. Pero, same as yung sa both guys is yung mga tropa medyo nag-mature na eh. Siguro naintindihan din nila pag trabaho, hindi pwede magsama. Malalaman naman nila pag trabaho yung ginawa ko or personal project eh. Pag trabaho, huwag ka na magtatampo ha, pag hindi kita na isasama ha. trabaho lang. See, mag-mature ka na. Nagmamature naman sila eh. Naiintindihan na nila yun. Ako pa ba ang matampuhin? Ako pa ba? Oo, no? Di ba ikaw yung unang nagsasabi sa group chat natin na ano ba naman niya? Lumabas na naman kayo. Hindi na naman ako kasama. Oh. Wow, ha? Wow, Maki, ha? Wow, ha? Pagpasensya niyo na ako, ha? Stress eating mo na. Alam ko naman. Mamaya na natin didiscuss yan, mamaya. Anyway, so again, for those who are tuning in, cut off ko muna sana na. For those who are tuning in, this is Boring Mondays and we are already on our 9th session. Today is Bonifacio Day, kaya kung nakikita niyo yung itsura namin, may isa dyan na galing sa Singing Cook and Waiters. And then ang aming general, si General Luna. And then, syempre ako, yung the usual kamisa chino. And then,
And kanina actually nakasuot ng costume yung aming main boss. Kaya lang mukhang tinira siya ng mga kabilang huwag mong tinira. Alam nyo, magkaroon tayo sa sense of humor yung mga dilawan. Mabira kayo. Nagbibiro lang ako. Hindi ako political ano eh. Na tao. And then of course we have our three distinguished guests. Siyempre nandito po si Sir Phey Palma, si Sir Ouie, and si Sir Yohan ng mga sexy shooters. And paalala ulit sa ating mga kapatid na ito, ang programa ay rated SPG, kaya kung yeah, mga anak po tayo na nakikinood or tumatakas ng nood, eh pakibantayan po dahil baka... Dennis Belen, pwede ka na matulog, bawal sa iyo to. Hindi ba? So anyway, so na-cover natin. So far, Park, ito mga na-cover so far. So kanina yung background, and then yung mga waiver forms, and then yung cultural differences. And then actually kanina medyo pabiro pero natakal din eh. Yung nga kasi... Marami nyo napag-usapan na wala lang akong saglit ah. Oo, oh, binilisan namin kasi baka maabutan ng panyo. Hindi. Ano, inano namin yung pati yung nabanggit kasi actually, nabanggit si Sir Yohan actually nag-start ng conversation na yung na sabi niya, kapag medyo nahihirapan nga doon sa mga models na paano yung angulo, siya mismo actually yung either touching lang, yung ano lang naman, yung the shoulders kanya. Uh-oh. And then, pag talaga worst case scenario naman daw talaga, siya yung humihiga doon sa kama para ipakita. Ako mismo yung magpo-post! Siya yung magpo-post. Sabi ko sa inyo eh, marami kayo matututunan dyan. Kaya lang, gato nangyari, nung kinukwento niya yun, seryoso siya, nung kinukwento niya, tapos biglang na-visualize ko, but then sabi ko sa seryohan yung gagano, sabi ko, oh my God, wait lang, kailangan burahin. Alam mo naman ako, di ba, masyado kong visual na tao. So anyway, sa seryohan, gagano sa, ganyan to, yan, ganyan gagano. Malalayan. Tapos, so yun, so far, yun pa lang naman na natatakal. And marami pa tayo matututunan. Actually, yes, ngayon, ang dami ko na mukhang gagabihin tayo. Iba-iba sila ng style, yeah. Hindi, yun nga eh. Iba-iba personality. Kasi, okay, ano na to eh. Okay, you guys, compare naman sa mga iba, you guys already created your own niche, your style sa photography. Mm-hmm. You have your own market and fan base already. So, meron na yan eh. Kaya talagang, meron paggagalingan, talagang magkakaiba na yan. So, okay, they shoot sexy, pero iba-iba ang, ano yan, style niyan sigurado. Mm-hmm. Tapos yun nga, so kanina nga, nagsasample si Rommel ng kung paano daw ginagawa ni Sir Yohan yung lahat ng mga angle at posing. Kaya medyo lumalaswa, kaya pinutol muna namin. Buti na lang dumating ka kasi kung hindi, eh mukhang si Rommel na ang magiging model ng bayan. Sasamplean na. Pasan nyo muna sa akin yung host. Pasan nyo muna sa akin. Nasa akin na ba? Wait. Sisipahin ko lang muna si Rommel para wala na dito. Yeah! Okay. So yun nga, yun na yung mga natakal so far. So, Rommel, pasukan mo na ng medyo sensitibo. Hindi, medyo light muna. Okay, sige. Question lang, bakit, di ba ang models pwedeng magsama, pero bakit ayaw nyo o kasama ang boyfriend? Yan. Pagdating sa shoot. Oh, baka makalimutan ko yung sagot, unahan ko na. Yeah, sige po, yeah, sige. may ano to, may laman yung pagkakasama niya bago. Naputol si Paige kanina eh. Sige, tuloy mo na. Okay. I-upload yung picture ng model. Kasi dalawang twice na may nangyari, nag-break sa harap ko eh. Huh? Talaga? Nag-break sila sa harapan ko eh. Dalawang beses na, isang Thai yun at isang... Foreigner pa? Oo, Thai tsaka isang British. Sinama nila yung boyfriend nila sa shoot. Mm-hmm. Tapos nung ano, yung babae is medyo open siya. Kahit ano, game na game siya. Kahit ano gusto niyang gawin, siya yung nagsasuggest na gusto ko mag-topless, ganito. Mm-hmm. Game na game siya. Nung nag-shoot na kami, nagdadabog na yung boyfriend. Tapos nag-away na sila doon. Nagdadabog yung boyfriend? Oo. Ang ganyan na gawain. Anyway, hold that thought, bossing. Hold that. I'm just gonna show you the next photo. Franco, who sent this? Chris Gonzales po, sir. Rommel, no violent reaction please, ha, Rommel. Woohoo! Christian Gonzales. No violent reaction. Christian Gonzales. Okay, the second photo was submitted by Christian Gonzales. So, Sir Christian, I'll be doing your photo. Let's see kung ano kaya kong gawin dito. No promises na maganda kakalabasan. Tingnan natin kung anong interpretation ko for this photo. Okay, guys. Go ahead. Go ahead, Sir Pig. Ayun, tapos, nag-away sila dun mismo, sa shoot mismo.
Okay. Siguro mga 10 minutes na, hindi pa nga tapos yung shoot eh, may 10 minutes pa eh. Nagtatampo na si boyfriend. Nagtatampo na siya, talaga nagdadabog talaga at sing nagtatampo ng gamit nung ano, binabagsak niya yung bag nung ni girl. At putya mamaya-maya nalalaman ko, umiiyak na. kaya tanda-tanda ko yun. Yun yung tie eh. Tie na babae yun eh. Mm-hmm. Na after one week, pagka-submit ko ng picture ni model sa kanya, nalaman ko, break na raw. Okay. Noong day na yun. Kaya tanda-tanda ko yun, wag na magsasaba ng boyfriend. Okay. Oo. Yun ang disclaimer. Lagi ko sinasabi. Ayun. Disclaimer. SPG po tayo. So, kung may mga nanonood na bata, pakibantay-bantayan nyo po. Kasi ayaw natin ipakita sa bata yan. Di ba? Yan yung mga ganyan. Di ba? Oo. Related SPG po. So, patulogin na lang. Patulogin na po natin yung mga bata-bata. Yan. Slip na. Monday po. Kayo. Slip na. Maaga pa ang pasok bukas. Yan. Rommel, out ka na. Okay na kami. Ha? hindi ka pwede dito. Okay lang kasi bata naman ako, bata ako. Yeah. Okay. So, ayun. Si Sir Ouie and then si Sir Yohan. Oo. Do you apply yung ganong principle? Kumbaga na parang kung magsasama, wag boyfriend. Yung asawa. Sa akin, sir, wala namang problema kahit sino. Ina-encourage ko nga po kahit boyfriend. Pero, yun una talaga. Before the shoot, kine-clear ko lang kung hindi makasama yung boyfriend. Sinusure ko na gusto ko talaga kahit print screen na umuo yung lalaki po. Kasi okay. twice or thrice na ako nabuburahan. Gusto nung subject yung shoot na ganun. Mm-hmm. Tapos pag uwi, nalaman, minsan ang nagagalit pa is kapwa potog. Parang boyfriend niya is potog din. Mm-hmm. Pag nalaman bigla na nag-shoot sa akin, pinabubura. Masakit po sa aming mga photographer na maburahan ng shots kahit nasabihin natin hindi ito paid. Nag-effort tayo, nagbigay ng time. So beforehand sana, yun, gusto maganda sana is planchado na po lahat. Nakapagpaalam sa parents. Yes. Yun. And then I don't shoot like below 21 para ma-sure. Mm-hmm. Yun. Unless it's debut or client talaga po. Mm-hmm. Ayun. Okay. Sir Yohan? Sa akin naman, 50-50 with regards to boyfriend. Mm-hmm. Most of the time naman, okay. Hindi pala most of the time. Actually, in general, okay naman sa akin magsama. Mm-hmm. Pero si model na mismo yung tinatanong ko, so long as you can assure na hindi makaka-distract si boyfriend mo sa shoot, hindi ka mag-distract or hindi mga away or what, hindi manggugulo sa shoot, that's perfectly fine. In fact, mas gusto ko nga yan para may tagahatid ka, tagasundo, tagabitbit ng gamit mo. Mm-hmm. So I don't have to do those things. Yan! Kasi hindi na namin pwede tanong yung yung kaninang pagpasok nyo nung chatter nyo. Kanina ako sa pagkat. Hindi na pa pwede. Sinagot na agad eh. Oo, di ba? Na-cover dyan eh. So wala. Ang galing, Sir Yohan, na talagang blanket protection tayo dyan. Oo, diba? At least... Tapos, kasi one of the things talaga na offer ko kay model kung niyayaya ko ng shoot is tinatry kong sunduin to wherever comfortable place siya pwedeng sunduin. Okay. Not necessarily sa bahay nila mismo, pwedeng sa mga landmarks, ganyan, saan madali. Yes. Para less effort on her part sa pag-commute or what, kung wala naman siya sasakyan. So kung may boyfriend at may sasakyan, then by all means, go ahead. Yes. Hindi na natin susunduin. Kita na lang tayo doon sa venue, ganyan. So, pero yun nga, kay model ko rin ibabalik yung tanong. If you think na hindi naman makaka-istorbo si boyfriend mo, your boyfriend is perfectly okay with the pegs that we're gonna do sa shoot, no problem. Isama mo. Okay. So, ayun. Yun. Oromel. Nasagot. Nasama mo ba si Rhea sa mga sexy shoots mo? Hindi nga ako nagsisexy shoot. Kakasabi lang kanina ni Rhea, umayos ka raw eh. Hindi ako nagsisexy shoot. Hindi siya nagsisexy shoot. Pero nung
nakapag-sexy shoot lang ako. Bakit mo? Hindi daw, pero nakapag-sex shoot. Hindi kasi trabaho yun eh, trabaho. Brad, kung ikaw si Pinocchio, humaba na ilong mo. Walang yak. Di ba? O biglang ayaw mo na. Huwag ka iyak. Ikaw naman, niloloko ka lang namin eh. Ikaw naman. Hindi. Anyway, sige. Rommel, another question na ibabato sa ating mga guests na, di ba sabi mo nga, medyo keep it light muna. So pasokan na natin ito ng medyo seryoso na yun, palaman natin yung ano eh, yung mga limitations when it comes to, yun nga, sa mga sexy shoots. Ako ba muna magtatanong? Sige, ako na muna. Ikaw na. Okay, so address to all three of you, Sir Yohan, Sir Ouie, Sir Phey. So dahil nandun na nga tayo sa topic na sexy shoot yan, hindi may iwasan or talagang kasama doon sa konsepto yung medyo private parts. Kasi it's part of the, anong term nyo, bodyscape. Tama, di ba? The bodyscape, yung kabuuan eh, ang tinitingnan natin on the art form. Minsan daw parang naiilang pa ba kayo na on the shoot, tapos actually yung nilalang term na kaya kong i-express, so yung naiilang pa ba during the shoot, na naiilang pa ba kayo na kapag halimbawa nandun na nga doon sa part ng bodyscaping na ng mga models. Let's start with Sir Ouie muna. Si Sir Ouie actually kasi nabanggit na kanina na medyo ano siya eh, yung nandun na siya talaga sa sa akin, sir, kasi sa actual, okay. Sige pa. Yun. Sir, baka last question na rin to kasi mag-alaga ako ng baby. Okay lang po, okay lang. Baka yes, mag-out ako. Then, sagutin ko lang siya, ano po bale, sir, eh? Hindi, sir, kasi hindi naman ako hipokrito or ano. Pero kasi during the shoot, sir, pati kwento ko lang. Pwede mong kwento naman. No? Yes po. Meron naman na one time is parang may nude model tayo na subject na ayaw maniwala na parang hindi nga, sir, totoo ba? Baka naman nakaka-feel ka ng ganyan during the shoot. Tapos edi talagang iginan ako yung shirt ko. If you feel. Tapos may pustahan pa yung pizza. Up to now, sagot niya pa rin ng pizza ko tuwing nag-shoot kami. kasi yun ang pustahan eh. Pag ano, ganon. Tsaka yun nga, yung idilihoy ako, pag inabot ko yung camera after the shoot, kailangan walang malaswang makita. Yes, po. Tama, kasi mahirap po. Ayokong masabihan po. Tapos first and foremost is kid ko is girl. Yung ano ko, talagang siguro kaya medyo nadala ko na rin yung ganun na perception during the shoot po. That's good. Ayun, and then let's go with Sir Yohan. Thank you po sa Sir Yohan. Yes, sir. Sa akin naman, talagang para sa akin, huwag ka talagang magpakita ng anything. Sino pa yung nagsabi kanina na, I think si Ouie nagsabi kanina na you have to set aside your emotions when it comes to seeing scantily clad women nakaupad or what. Kasi si model din yung, pag nahalata ka ni mother, nakita sa'yo ni model na ganun ka, that can, ano eh, pwede dun magsimula yung ilangan eh. Mm-hmm. Yes. So, I'm a guy, of course. I'm a straight guy. Hindi ko naman dinideny na talagang it really is attractive, no? Yes. Pero dapat talaga hindi mo ipakita sa model mo 'yon. Kasi yun nga eh, it can start na mailang ganun. Mm-hmm. So talagang wala. Maintain your professionalism talaga, no? Ganun lang. Maghupad-hupad ka diyan. Minsan actually may times pa nga minsan ako na yung umiiwas. Let's say nabawa, o sige, tapos na yung shoot, change outfit, sa harap ko magbibihis, ganyan. Ako na mismo yung nakalikod. Or what, para just to give her that, ano, yung sense of na professional kasi talagang you're keeping it professional within the shoot. Okay, that's good. Sorry, dagdag lang ako kay Sir Yohan. Yes ba? Yun nga, hindi naman kami parang hipokrito na hindi kami nagagandaan. Kasi paano namin ipipresent yung photos? Tao lang naman kayo, diba? Tama lang. Kung sa personality or sa amin na preference, hindi maganda yon. Kaya kailangan namin tignan. Kaya ako, yung marami nagtatanong is sa male model na nude. Mahirap, sir, eh. Kasi kailangan mo medyo magkaroon ng feminine side pag nagsushoot ka ng male. Kasi paano mo titignan yung isang subject na nude na ako sa'yo, hindi pleasing, di ba? Parang kailangan mo rin siyempre i-be on the photo. Parang ganun. Yes. Sorry for saying it, sir.
No, it's okay, it's okay. Tama nga po, tama-tama. Actually, and maganda then, good point, KAOE. Somehow you need to use that that feeling mm-mm. so that you can translate it better pagdating sa photo. Yes. Okay. So, yun. Yun. And then, of course, is our pay. Ako, nagkagandaan talaga ako. Nagkagandaan ako. Sinasabi ko naman eh. Nagkagandaan ako. Sinasabi ko naman. Pero, be professional. Sasabihin naman, saka, hindi naman ako yung pag nag-shoot is, nagpapaalam lagi ako sa model. Mm-hmm. Alam ba, kailangan kong igalaw yung katawan niya, i-move mm-hmm. siya. Always magpapaalam ako. Hindi ako yung basta-basta nalalapit na, oy, pakiayos nga yan. Hindi mm-hmm. yes. Always be professional lang. Pero, sinasabi ko naman kahit habang kinukunan ko siya, sabi ko, ang ganda-ganda lang. Ang ganda ng mukha mo. Ginaganon ko. Tapos, okay. Pag merong, halimbawa merong party na masaselan, mm-hmm. pinapakita ko muna sa kanya. If it's fine mm-hmm. with you, mm-hmm. yes, we could use this. If it's mm-hmm. not, sa harap mo na, i-delete ko. Okay. So, hindi naman ako manghihinayang dun eh. Kasi, mm-hmm. either way, hindi ko naman magagamit pag ayaw niya. So, yes. Kung ayaw mo to, di-delete natin. I'll delete it in front of you. Okay lang yan. Okay. So, normally naman, okay lang naman sa kanila eh. Pero kung nagagandaan ako sa model or kung may nararamdaman, siguro nung umpisa, medyo challenging. Mm-hmm. Kasi medyo ano ako eh, medyo maboke pagdating mm-hmm. sa ganyan. Masalita ako eh. Mm-hmm. So medyo challenging sa akin nung una. Pero nung nagtagal, medyo parang natuto na akong mag hinay-hinay lang. Parang mm-hmm. parang paano ba ang pagsabi ng, ano ba ang salita yun? Term na yun is, basta nakokontrol ko na yung sarili ko. Hindi na ako yung yes. medyo na iilang or parang na-awkwardan kasi, putya, ang ganda-ganda ito na sa harap ko, nakaubad ah. Ang dami mm-hmm. sigurado mag-iisip na, oy, hindi ka ba inano dyan? Hindi ka ba yung yeah. mapangit pakinggan is biglang oing gumanon? Yes, yes. Nung umpisan shoot, ganun talaga eh. Hindi mo maiiwasan, lalaki ka eh. Pero nung mm-hmm. pag nung nagtagal na, parang naging trabaho mo na, medyo masasakanay ka din eh. Oo, mm-hmm. medyo normal na rin. Saka hindi ka na nag-iisa, hindi naman ako lagi mag-isa mag-shoot eh. Mm-hmm. Lagi ako may kasamang, may makeup artist. Creative director, na. Yes. Oo, diba? Yung makeup artist ko, sigurado ako laging babae yan eh. Okay. Rommel, I think Yohan and Ouie has yeah. to do something. Oo, okay, sige. Rommel, announce mo muna. I-ano nyo muna. Pero, before natin pakawalan yung dalawa, pwede ko ba bang maimbita ulit kayo for a part 2 for this one? Yes, sure. Sir. Maraming salamat. Sorry lang. I'm sure marami na beated kasi ang aga pa para maganda. Pero, hindi pa lang eh. So, dapat niyo marami pa. Marami pa pwede pag-usapan. Yes. So, ang haharasin namin muna si Phey ngayon. Yes. It's a Phey. Maji-GB si ano si Sir Phey. Pero siguro, anyway, mga Sir Ouie, Sir Yohan, before you go, any upcoming shoots na gusto nyo i-promote? Yeah, upcoming or projects or if you want to promote something, go ahead, yes. guys. Sir Yohan, go na. Sige, Ouie. Ikaw na. Ikaw na, sir. Sige, go. Yeah. Actually, ngayon, wala pa akong na-organize na shoots ngayon. Open shoots, for that matter. Mm-hmm. Hindi muna kasi due to pandemic nga, nahirapan pa akong dumiskarte. Okay. But if they want their service, if they want your services, you could actually yes. Check out my Facebook page, facebook.com/YohanDelaCruzPhotography. Mm-hmm. So, palike and share. Tapos, message lang kayo. If you need any kind of photography service, then let's see. Let's talk about it. Okay. Yun. And then, Sir Ouie. Sir Ouie. Yun, una po, maraming salamat, sir. This is so unreal. Tinitingala, sir, Park Cruz, up to now. Ano ka ba? Sobrang salamat po for having me. Oy, ano ka, napin, ano ba kayo? Para wala tayo sa industry to, we're just trying to share, ano, di ba? Pag ano lang. Thank you, sir. Salamat, kapatid. Maraming salamat po. Tapos, for the shoots, sa Facebook page, naglalive ako minsan to give idea kung how to direct kasi yun, medyo maraming naging problema. Weekly naman, may shoot akong ginagawa. Pwede tayo manood. Pero yun nga lang, hindi siya nude yung live natin. Yes, kasi ma-flag ng Facebook. Yes. Ayun. Tapos salamat kay Sir
ano sa paggamit sa peryahan ni Sir Franco, nagamit yan. Peryahan. Sobrang solid kasi. Ni General, di ba? Ganun yung... Pwede rin ba ako dyan, Doc? Ano naman? Eh, PM tayo. Ayun po. Instagram lang tayo, Sir, tsaka Facebook page po. Para sa update. Maraming salamat. So guys, kailangan lang nila, ano, they have to say goodbye for now, earlier, dahil may mga kanya-kanyang ano lang sila kailangan gawin. But again, expect a part 2 for them at we'll be inviting them again at biting sobra kami. Sobra nga. Ang dami namin natututunan. But again, thank you Sir Ouie. Thank you Sir Yohan. We'll see you in part 2. Part 2. Yeah. Kapatid, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Ang dami nagpa-shoutout sa akin eh. Pa-shoutout. Sige, go ahead. Sige na, brother. Sige, baka magtapoy yung mga yan. Mahay. Ang dami nila. Una na ako, sir. Mga sir, una na ako. Bye-bye. Sige, Ouie, thank you. Bye-bye, sir. Mabilisan lang, shout-out kay Nicole, kay Don, kay Eric, kay Jappy. Sino pa ba to? Oh, Jappy, is Reika. Reika siya ba sa akin, right? Ah, yeah, si Reika. Yes, hi Reika, hi Reika. Good evening. So, ayan, mga tropa pics din yan. Yan. So, ayun. Thanks again, guys. Thank you. Maraming salamat, thank kapatid. Thank you. Sino ba mga pwede nating hatakin ng mga sexy ngayon, ano, ng pwedeng, ano? Sige, mag-isip ako. Go ahead. Bigla akong may hat. Anyway, so, yun nga. So, kanina, si Sir Pay may binabanggit nga siya. So, nabanggit na nga niya na, hindi ah, kung may sasama sa shoot, huwag sana yung boyfriend or yung asawa. Kasi nga, nagkakaroon ng, ano, ng unnecessary drama doon sa, sa loob ng studio. Meron din nagsama. Meron din walang problema, pero... Kasi naranasan ko nga yung merong dalawang kaso na yon. So, mas gugustuhin ko na lang na wala. Yan, okay. Meron din naman nagsasama eh. Mm-hmm. Okay, Rommel. Second round ng question. Ayan na. Pagkakataon mo na, total. Kanina, nagihiya-hiya pa. O, yan, si Sir Pay. Sir Pay, ito, daylight lang. First experience. Describe your first experience ng pag-shoot na siya. Linawin mo yung first experience. Pambihira, doon mo tinigil yung question eh. The first experience sa pag-shoot na sexy. Describe your first experience. Ang grade 1 mga question mo eh. No? What is love? Para what is love? Ano, favorite color? O, diba? Kasi it will lead to. It will lead. Okay, sige. Pagbigyan natin. First experience, medyo taranta ako eh. Okay. Kasi intimidated ako sa model eh. Okay. Kasi hindi naman ako talaga nag-umpisa dun sa model shoot eh. So, medyo natataranta ako mag-set ng ilaw, nung ganun. Yun talaga yung naramdaman ko nung unang shoot ko eh. Siguro sa 10 pete ko, baka ni isang ano picture doon, hindi ko magagamit eh. Kasi talagang sablay talaga. As in, taranta talaga ako na... May nagpapabili na lang ano, gaming monitor. Gaming monitor. Gagagaling ko lang kanina, meron yung nakita super wide na 21 inches na pa. Sa magpapot, hindi mo naman ibebenta pa. Home shopping na tayo dito. 14K Hong Kong eh, nagulat ako eh. Oh, di ba? Oh, sige, tuloy mo yung line of questioning mo na yung san leading yung ano mo. Yun niya. So, siyempre, natatala. Napapatingin ako sa ginuguhitan ni Park. Sige. mag-usap kayo dyan. Huwag niyo pakilaman. Pagbira kayo. Pati ako na ano. Nagmamadali na nga ilang pas doon eh. so, ayun nga. Medyo natatalanta ka numaon. Paano mo siya... hindi pinahayag si si Pay ang tingnan mo, 'wag 'yung ginagawa ko. nakatingin ako kay Pay, paano mo siya hindi pinahalata na natataranta ka do sa shoot, do sa model? Dinadaan ko sa biro. Ah, okay. Nakikipagbiroan ako. Kasi medyo manginginom time pa ako noon eh, nag-uumpisa pa lang ako noon. Mag-shoot nun. So, meron ako minsan, hindi naman sa, ano, porket may alak, may balak, ha? Meron talaga, pampakalma yun. Pampakalma. Parang
to break the ice, meron papag-usapan, oh, relax muna tayo, oh, ganto-ganto, break time, kain, magpapapizza, ganun. Para magkalma-kalma lang. Kasi minsan, okay, taranta talaga eh. Kasi yes, nung buti sa'yo, wala pang director-director eh. Makeup artist lang, tsaka ako eh, yun lang. Buti kay Sir Pei yung alak sa kanya, pampakalma, no? Kasi may kilala ako, tago natin sa pangalang... RM. Rommel. RM. Pag uminom ng alak, nagwawala na eh. Maoy. Kumiga ka dyan! Yung mga ganyan. Ayusin mo yan! Yung mga ganyan. Kumiga ka dyan, ako. Masama sabihin niya. Hindi ba? Oh, tama, tama. Violent reaction siya. Wala, wala. Oh, tama. Di ba? Medyo hawiin natin yung buhok mo dito. Ayan, di ba? Mahahawag sa mukha mo. Ano lang, walang, ano, yung ganun, yun, balik-mabalik tayo. Walang, ano, walang, ano, normally talaga dinadaan ko sa biro. Yun niya sinabi ko kanina, medyo maboka ako pag ganyan. So, kaya na idadaan ko siya sa biro na medyo... Sabi ko, nasasabi ko naman sa kanya na, tangin na, nakaka-intimidate ka naman. Napapaganon ako. Tapos minsan tatawa naman sila eh. Tapos doon magkakaroon ng parang icebreaker. Yes. Normally it works. Okay. Alam niyo, pinakamagandang ipasok ngayong gabi, sexy shooter rin. Gising pa ba si Ibarra Derry? Feeling ko nanonood pa. Sir Derry, good evening. Sir Derry, baka nandiyan ka. Sir Derry, magparamdam ka. So, ipapasok po namin kayo dito. Gayon na. Usapang sexy na. Bigla sumagot yan. Game kayo na. Oo, di ba? Hindi. O sige, Rome, tuloy mo yung line of questioning mo. Kasi hanggang inaantay pa rin namin ni Sir Pei yung ano yung kapansyotahan nung oo. Asa na, sige. Hindi, actually, yun lang naman talaga ang ano ko. Kasi ang hirap nun eh, yung experience, first experience ng pag-shoot ng sexy, talagang totoo, nakakataranta yun. Kasi sobrang, tapos hindi mo pa alam anong kapapost mo, yun hindi mo alam paano i-direct sa kanya. Yun yan, sabi nga ni Sir Pei, sa 10 photo, wala talaga magagamit eh. Sablay eh, oo, sablay. Okay. Doc Franco, ikaw, question. Ito, ito, medyo hindi naman sensitive. Baga sa ano, di sa family, baga nakilala na tayo sa pagiging sexy shooter, baga sinasabi ba ng mga ibang tao, ng mga acquaintances, mga companions and friends na, uy, halimbawa, tatanong ko sa wife nyo or sa halimbawa parents nyo, okay lang ba na ano, buti po mapayag ka nagsushoot ng ganito, ganyan yung ano, ganyan yung subject. Sa akin, hindi naman. Wala naman sinabi si Mrs. na ano. Kasi lagi ko naman na-explain sa kanya, it's part of the job eh. Trabaho lang talaga. Man, yung personal projects, talagang parang practice mode yun eh. Para sa akin. So, wala naman akong, hindi naman ako nasabihan ng ganun, ni Erpat Ermat, mga kamag-anak. Mga pinsan ko, lalo na mga pinsan ko, sama mo naman ako dyan. Mga ganun. Kaya wala naman, so far, wala naman. Okay pa naman. Okay. Yun, ganun, Rommel, ang ano, hindi yung palagi ka nalang PM na, oh, kailan ba yung next, no, sama naman. Tapos magtatampo pag hindi nasama. Oo. Ganun. Ako pa. Hindi. Okay, eto naman medyo ano, para kay Sir Pei. So, syempre, yun nga, 'di ba gumagamit ka ng storyboard or yung nagkakaroon na ng parang flow ng bawat shoot. So, syempre, hindi maiiwasan kahit papaano may from one shoot to another nagkakaroon ng redundancy yan eh, na parang ay yan ay, na naman nauulit. Ako, ha? Okay, sige lang natin dito. Sige, parang sige. Nauulit. So, paano niyo ginagawa na at least binibigyan ng sariling character bawat shoot? Binibigay ko sa model. Okay. Sabi ko, ikaw mag-interpret. Minsan hindi ko siya, minsan, sa umpisa hindi ko sa kanya papakita yung storyboard eh. Sasabihin lang namin yung peg. Tapos, ikaw mag-project nito. Kung okay, ano gusto mong gawin. Yun yung bali, pinaka warm up na eh. Kasi meron time na pag, merong model na pagsalang, alam na kagad yung gagawin eh. Meron din model na kahit professional na trabaho na nila yon. Meron din na kahit paano is... Pa oo, parang ano sila eh, mangangapa pa rin sa umpisa. So normally, ang ginagawa ko is, sa umpisa,
do whatever you want. Ikaw mm-hmm. mag-post ka, ano, kahit anong gusto mo. Mm-hmm. At ikaw, para ma-warm up lang, mag-umpisa na, magkaroon lang kami ng communication. Tas, yes. From habang nagpo-posting na siya, doon na ako umpisang papasok ng direction-direction. Tapos saka na namin papakita, ganito ang gagawin natin. Pag alibang medyo malayo na siya, ganito mm-hmm. papakita natin. So, ibabalik lang natin siya doon sa direction na gusto natin. So, tapos sa kanya ko na ipapaproject ulit kung mm-hmm. ano yung gusto niya mangyari doon. Okay. Basta may idea siya, papakita. Okay, that's good, that's good. Okay, following along those lines, so kasi kanina nga na-mention mo, kapag may, tuwing nagsushoot ka, may kasama ka, so you have your makeup artist, and then ikaw, and then kung may assistant, and then may creative director. Okay, i-breakdown natin na, kasi yung question ko mag-rely dito. So, ikaw, lalaki, yung makeup artist, babae, tama? Babae, or usual. Man, yes, ganun. Okay. Mm-mm. Yung creative director mo is? Normally, babae. Normally babae. Oo. And then ang kung halimbawa may assistant ka, normally lalaki. Okay. Lalaki. So kasi ito yung line of question ko. Binibigyan mo rin ba ng parang creative leeway yung creative director mo? Kasi syempre ikaw may sarili kang may sarili mm-hmm. ka ng parang direction na gusto ko ganito kapupuntahan yung shoot. Pero mm-hmm. since may creative director ka, binibigyan mo din ba siya ng leeway na parang bigyan mo rin ng laya na parang interpret mo yung kung ano yung gusto ko? Oo, nagigit ko. Kaya makikita mo yung shoot ko, normally iisa yung tema eh. Mm-hmm. Kasi sinasabi ko rin minsan sa creative director, minsan wag yung halimbawa may pinakita sa akin peg. Mm-mm. Sasabihin ko, wag natin i-focus masyado sa ganyan. Mm-mm. Bigyan natin ng ganito. Yan. Minsan okay. yun kasi, yung pinapasok ko yun sa akin. Eh. Okay. So, kumbaga, parang ang sinasabi niyo po, kinukuha niyo rin yung perspective nung kabilang, kumbaga kasi, so perspective nating lalaki, ganito eh. Mm-mm. Tapos perspective nung, yun niya, sabi mo yun sa mga babae, yun sa mga bakla, iba rin ang ano Oo. Nila, ang perspective nila. So, kinukuha mo yun para integrate doon sa shoot. Oo. Tsaka, yun ang sinasabi ko, wag yung halimbawa, papakita nila sa akin yung storyboard, yun, mm-hmm. ganyan, ganto. So, sabi, pag ginanyan natin lahat, medyo magiging boring eh. Yes, exactly. So, sasabihin ko na lang na, why not lagyan natin ng ganto? Halimbawa, sasabihin, why not, imbis na sa studio tayo mag-shoot, ilipat natin sa beach. Doon mm-hmm. tayo sa beach mag-shoot. Okay. Mm-hmm. Yun, magbibigyan ng idea. Isa. Yun. Okay. Yun. Sige. So, nakahinga si Sir Peg kasi diretso yung ano eh. Parang number eh. Oo nga eh. Ayan, katulad nito, ayan o, makikita yes. mo, nililipat ko minsan sa beach. Nagsasalita okay. ako sa kanila na why not instead of sa studio natin nishushoot tong line of lingerie mo or bikini mo, doon natin gawin sa beach. Yes. So, checkin na lang natin yung panahon kung okay ngayon, di lipat na tayo ngayon. Normally, same day, madali lang naman eh. Mm-hmm. Ngayon, basta, kaya mapupunan mo pag yung nag-shoot ako ng beach, normally iisa yung tema niya eh. Yes. Bakit malalaman nung, halimbawa yung mga kliyente or yung mga mm-hmm. photographer na nandito na nakikilala yung work ko, nalalaman nila na sa akin galing yung picture eh. Okay. That's good. Rommel, shout out muna kasi may nakita akong pumasok na pumasok. Ano natin, di ba? Go ahead, Sir Mark Floro. Sir Mark Floro, good evening. Magandang gabi. Gusto niyo bang makigulo? Papasokin nyo lang. Oh, di ba? Sir Mark Floro, do you want to join the conversation? If you want to join, let's talk about sexy food. Sexy food. Okay, Sir Mark Floro. Okay, so actually po, Sir Mark Floro, the theme tonight is sexy shoot from photographers. Kanina po, we actually had three, kaya lang yung dalawa po kailangan mauna because they have prior engagements with family and they have to, yun nga, kailangan muna umalis. So naiwan po muna for now si Sir Pei. And if you want, you can join nga daw sa Avenue Park, how do you make your sexy food? Yan. So just sexy. let us know po if you want. I guess he does shoot sexy. See, I guess, magsishoot ba? Ay, patay tayo dyan. Sumagat si Sir Mark Floro. Sorry, I'm the nude. Ano sabi? Nakahubad eh. Nakahubad daw siya. Oh. Wag na. I was pertaining to sexy models, not the sexy photographer. Sorry. Good night. Anyway, sa part siya na ipapasok mo. Sabi ko, meron? Surprise na lang. Bilikin ko na yung link. Papasok na lang. Okay. Yun! So anyway. Ayun lang. I think si Edwin Loyola also nag-shoot rin yan. Wow. Sexy. Hindi ko lang alam kung ano. Pero sige, Rommel. Rommel, shout out pa. Go.
Ayun. Oh, nag-post na. Ano? Bigla ka na, no? Na-ano ka? Ano? Huminto din yung Facebook ko. Hindi, okay. Anyway, guys, again, welcome to Boring Monday, yes. Session 9, where we do random post-processing from random folks. So tonight is just a different theme ang ginagawa namin. We're doing sexy topics, sexy stretch shooters. Yeah. So a while ago, we have 3 guests, pero the 2 guests, kailangan umalis agad. Kasalanan ni Rommel yun at hindi in-advise ni Rommel na matagal pa yung show. So I have, meron ako sasabunin mamaya. No, hindi niya sinabi ko gano'ng katagal sugarado ang session. Anyway, tama, Rommel? Yes. Sinabi ko. Yes, yes. Talaga, so kasalanan na naman ang kausap mo. Yeah. Kasalanan ng lahat. Walang kasalanan sa lagi sa Rommel. Alam mo yung ano, dahil sa pagka-inus niya sa PLDT sa'yo, napupunta yung galit niya. Ako, wala pang problema. I advise them everything. Ako, yun, advise them everything. Yun. Tika sa pagka-advise mo nun. Advice. May biglaan silang lakad eh. Hindi natin mapipigil. Yeah. Anyway, let's do the topic na lang muna. So, okay. While waiting for Arlo. So, again, we have 3 topics tonight. Aside from yung mismong genre ng mga photographers yes. natin. So, we have idol. So, guys, pwede kayo mag-participate. You can post and we'll read it out here. Sino mga idol yung action star nung bata pa kayo or ngayon? Local or foreign? Okay. So, post lang nyo. Second, fashion. Ano ba mga usong fashion nung bata kayo na talagang paborito nyo? Nakikiuso ba kayo? Or may sarili kayong style na pinanindigan nyo until now na kahit laos na, yan pa rin ang suot nyo? No, ano bang favorite? Noon at ngayon yon. Then finally, Pilipanpans kay Rommel. Tear jerker movies. Yung mga movies na napanood nyo na kahit lalaki kayo, napaiyak kayo. Diba? Na pakang kunyari pang hindi kayo naiiyak pero humihikbihikbi kayo. Alright, so unahin natin si Doc Frank, kung gusto ko malaman. So, let's go for siguro a topic. Siguro, let's go for tearjerker movies. Yan ang gusto ko malaman. Ang sa akin, actually hindi siya movie talaga na movie na tao eh. Mm-mm. Actually yung Toy Story. Toy Story. Kasi yung syempre ako mahilig ako sa laruan dati. Mm-hmm. Di as I grow ano, yung para bang nung pinamigay na yung mga laruan. Can you tell us a little bit of the part na naiyak ka doon sa Toy Story? Yung ano, yung sa Toy Story 3 yata ba, no, 4, yung pinamigay na sila ng ni ano nung may-ari sa kanila dahil matanda na eh. I think it's 3. It's 3 yun. Okay. Yung may iba na nakinabang sa ano, kumbaga kasi si Rommel naiyak daw yata siya pag tumisigaw ng ano from ano to infinity and beyond, naiyak na daw. Labo na. Kaya naiyak sa rason niya eh, di ba? Sige pa, so Doc Franco, so you have Toy Story 3, yes, ano pa? And then ano pa ba? American History X. Oh, ganda niyan. Okay. Na yung parang yung tao, pinipilit niyang bagbago. Mm-hmm. Pero in the long run, by the end of the day, parang bang naging vicious cycle na lang na nandun pa rin yung racism. Okay. And that's it. Ano? Yung? Guys, submit pa kayo ha. I need one more photo for tonight, so boundary ako. Okay? Ayun na. Actually, Park, si Sir Mark Floro ka nagtatanong, if I send you a flat food shot, can you Photoshop it sexy, Sir Park? No? Let me, I would try. I would try my best. I would tell you straight if I cannot do it. So throw it in. Go ahead. Bring it on. Brother. And then another question coming from Ako C Badjo naman. Kailan po ang discussion nyo sa high-end beauty shot? Kailan natin ipipila yan? Pero meron yan. High-end. Siguro, we'll try to resource po na or research kung sino yung mga pwedeng maging perfect for that discussion. Mm-hmm. But definitely, we'll take note of that. That would mm-hmm. be a nice pitch. Yeah. Yes, thank you Sir Badjo. Yeah. So more on sa advertising, yung mga nasa advertising, I guess ang kailangan natin kausapin dito mm-hmm. kasi sila yung talagang gumagamit ng mga ganitong style. Mm-hmm. Sige, I think I know people for that. Sige. Okay. Yeah. Okay, so dun sa question na yun, si Rommel, ikaw, ano mga tearjerker movies mo?
Ano nga ba? Pursuit of happiness. Naka-turn, sir, kaya nakakaiyak ka. Linawin ko. A pursuit of happiness, ha? Alam ko na. Can could relate. Oo, exactly. galing. Yeah. Galing. Pursuit of happiness. Yan ang gusto ko. Sa anong scene doon? Anong scene? Yung nasa toilet. Nice one, Pei. Walang wala na. Actually, halos lahat eh. Halos, madami kasi talagang ano din, maraming scene na talagang medyo gigilid talaga. Mm-hmm. Talagang, sino kasama mo nung nanonood? Ako lang. So, iyak ka nun. Paano? Kwento mo naman yung pagkaiyak mo kasi yung gusto namin malamin. Kwento mo naman. Ano ko, hindi ako masyadong iyakin. Hindi. Eh, tear-jerker nga, tapos hindi ka naiyak. Eh, ano yung iyon? Medyo gigilid-gilid lang talaga kasi I consider it na ganun na agad. Kasi okay. Mahirap sa akin yung mga emosyon pagdating nung ganun eh. Kaya pagka yung medyo talagang tumama, yun. Tulad doon, yung pursuit of happiness, yan. Okay. So, tapos, bukod doon, ano pa? Actually, series siya, series. Anime naman, One Piece. Yung... Ano nakakaiyak sa One Piece? Let him. Baka meron na. Binasag. Magbinasag mo agad. Kasi kung hindi mo alam ang One Piece, yun, tatawa ka lang. Magko-comment ka agad na, san doon, di ba? Mm. Meron doon kasi isang scene na yung namatay, yung nasira yung unang barko nila. Yung nasira na yung unang barko nila. Alam mo, Rommel, yung reaction ng crickets all around na nasira yung barko nila lahat. Tapos lahat kami... Kasi binitin mo yung kwento eh, bigla. Kasi yun nga, yung okay. every kasamahan nila, kinukonsider nila as family. Kaya lang yung barko nila hindi na pwedeng mag-proceed papunta doon sa kanilang destination. Pare, so talaga, Pep, wait, I have to ano lang, hold that thought. Sir Pepe, by any chance, pwede pa ba kitang maimbita? Habol. Say yes, please. Yun. I know you're watching. Papadala kita ng link, just say yes, tapos pasok. Alright? Okay. Sige, Rommel, tuloy mo yung kwento ko sa yung barko dahil family. Hindi na kaya nung barko kasi marami ng damages. Okay. Marami ng damages. So, ayun, medyo nakakalungkot lang. Hindi na siya nakasama hanggang sa makarating doon sa... Okay. So, naiyak ka talaga doon? Medyo nagilid-gilid kasi... Ayun na naman si medyo nagilid-gilid. Ano ba? Saan ba yung gilid mo? Ano ba yung nagilid-gilid? Medyo gumilid-gilid yung luha ko. Kasi, iba, sa aking pag-term na napapagilid, parang yung sa Pasig, napapagilid ka, yung mga ganun eh. Hindi yun. Okay. Nililinaw lang. Yun yung mga movie na medyo umantig talaga, yan. Ito kaya, si Sir Pei kaya. Sir Pei, ikaw po, anong mga tearjerker movies mo? Actually, Pursuit of Happiness, tsaka yung Miracle in Cell 7. Yes. Hindi ko pa napanood yan. Medyo matindi yun eh, yung pelikula. Korean version ah, yung original version. Hindi yung kay Agamulak, sir. Hindi yung kay Agamulak. Okay. Hindi ko napanood yung kay Agamulak eh, pero yung Korean version matindi eh. Mm-hmm. Matindi talaga eh, medyo talagang sipo ng ano sa akin eh. Ang tama. Di ba klase yun? Medyo sipon kabigla dun eh. Okay. Yun ang matindi. Tsaka naalala ko meron nung medyo kapanahunan ko nung medyo bata-bata pa. Naalala ko Beaches eh. Bette Midler. Okay. Yun yata yung may sakit siya eh. Kung hindi ako nakakamali. Kung yun nga yung pamagat nun. Pero isa pang sipon ang inabot ko eh. Well, maalala ko naman kung yung medyo sinipon-sipon ako eh. Okay. Tsaka yung kay Will Smith, yun nga, yung Pursuit of Happiness. Okay. So, hindi talaga mawawala yun, no? Medyo matindi yung toilet scene dun eh, yung walang-wala ka na. Oo. Talaga toilet scene eh, no? Oo, talaga. Yun dun na natutulog. Tinakpan na lang yung yung tenga eh, no? Oo. Kasi kinakatok ng kinakatok ng guards, no? Guard. Parang chinecheck kung may tao. Lately, tapos, Coco, actually. Yan. Isa pa yan. Maganda rin yan. Oo. Yung animation. Coco. Dahil linawin mo kay Rommel, Coco Martin ang nasa isip niyan. Linawin nyo. Nag-isip siya kung ano movie na kakayak eh. Di ba? Ikaw, Park. Naman. Wala. Kayo muna. Huli na. Ay, ikaw nga. How about you, Macky? Ikaw. Bakit ako? Ako nagtanong eh. So, how about you, Macky? Ah...
Okay, sa kung cartoon siguro nahuli actually eto nakakaya aminin yan pero totoong nangyari yan. Kung Fu Panda 3. What part? Yung part na nandoon na sila sa spirit world si ano si si Po tapos di ba gusto siyang pabalikin ng lahat tapos ginamit nila yung chi doon sa petals tapos umilaw yung petals para makabalik siya. Ang nangyari pa nga nun, ang nakakaya doon, marami kami nanonood noon na magpipinsan pati mga tita nandoon tapos isang tita ko ang nag-call out sa akin na, na hindi ko napansin eh kasi sabi niya, "Mac, ginano, Mac. Bakit parang naiiyak ka na nakakaya?" Pero anyway, yes din. Kung Fu Panda 3 tapos sa kung ano naman kung real life ng movie I would agree actually doon sa Pursuit of Happiness ni Will Smith and doon ako sa ano sa part naman na tinanggap siya sa trabaho na mukha siyang hindi ba yung puro pintura siya okay. Kasi nag di ba nag ano siya noon pintura ng bahay naman. Oo nagpintura ng bahay tapos tinawag siya tapos wala siyang ano yung pinisip ni sarili mo na wala kang ayos tapos pabiro niya lang sinabi na parang kailangan ko mag-ayos ng bahay namin so, pero tapos interview niya tapos sabihin sa kanya na you got the job na after what ilang months din yun na walang bayad yun eh yung ano niya yung training ilang 3 months uh-oh. parang ganun so talagang yun yung ang sakit noon nung na makuha mo yung trabaho na pinaghirapan mo tapos finally di ba mabibigyan mo na ng magandang buhay yung nagkaisa-isang anak mo na iniwang kayo ng ano ng asawa mo yan hindi ko alam kung relatable sa akin yung movie na yun pero medyo malakas tama ng movie na yun. Iba yung feels. Anyone, okay, the movie is really a tearjerker. Lalo na kung ama ka. Kasi sabi mo, even though you're doing good, you could see. Kung ako yun nandun sa ano niya, yeah. Issues niya. Mm-hmm. Hirap eh, no? Iyak ako. Walang iyakin. Ikaw, Park. Sige. Okay, so I guess, so mga mahilig sa movies since I you know guys one of my businesses sa movies alam niyo na alam ni Macky yan that's one part of my business so part is watching it too all right number one ayun ayan na pala yung ano na si Dex natin. Sir Rommel patay ka dito eh na okay introduce mo na teka lang nagko-connect pa are we good Sir Dex sabi ko sexy shoot lady nandun siya sa sofa parang nasakgan to kaibigan ko eh wala pang audio no audio pa sir no audio check no audio. Your audio audio sige ayusin nyo muna Yeah, my audio. Yeah. Good evening, sir. Next, sir. Kaya nayaya ko kasi naggagawa rin, nagsushoot ka ng editorial at saka may mga ano yan, mga client na nagsushoot siya ng sex scene. Idol ko yan. Oo. Oh, okay. Nagsushoot ako, naka-brief lang. Ay, patay tayo dyan. Teka, hindi umabot sa disclaimer to si Sir Dexter. Disclaimer? Anyway, before mo sagutin, before kasi nag-ano muna kami, sumegue muna kami, may mga certain topic kami pinag-uusapan na aside from yung sexy, yung ano muna, yung mga pangpagaang na topic. Like, ang topic kasi ngayon, Dex, is idol, action star nung bata ka pa, local or foreign, bata ka pa, or ngayon, fashion, nung makiuso or stick with your own taste nung dati ka pa, nung bata, ano ba paborito mo dapat na hanggang ngayon, suit mo pa rin. Mm-hmm. Then, finally, tearjerker movies, yung mga movies na naiyak ka talaga. Okay? Yan. So, unahin na kita. Ano bang, sa movies muna tayo. The movies? Okay. Oo, yung naiyak ka talaga. Naiyak. Top 3. Movies. Paps, alam mo yung ano? Yung parang story na sobrang sad kasi nawala yung... Nawala siya. Na hiwalay siya sa parents niya. Tapos... Finding ano, Nemo! Parang nag-iyak siya. Nag-iyak siya. Finding Nemo!
Ang gipi siya. Parang yakad na. Hindi ka talaga makakakuha. Hindi kami talaga makakuha ng patay na sagot sa'yo. O, pahitig ni mo yun. Hindi, Pabs, ito, ito. Yung mga classic, Sleepless in Shuttle. Ah, Tom Hanks. Si, Meg Ryan. Meg Ryan. Meg Ryan. Okay, yun. Tatlo ba? Kailangan tatlo? Oh. Eh, kung hindi naman, alin doon? Alin pa doon? Okay, so may Finding Nemo ka na. Huwag na natin tatagal si Finding Nemo. Nandun na si Finding Nemo. Oh. Isa so, na lang. Isa yung sa paborito ko, yung Sleepless in Shadow. Tapos, sa movies, bihira ako umiyak sa movies eh. Kasi usually pinapanood ko mga ano yung mga action-action eh. Oh, mamaya natin pag-usapin okay, yung action mo. Yeah. Okay, so meron na si Sir Dexter, si Faye, si Doc Franco, si Rommel, o si Park. Magiting ka. Okay, mine. Ito man, no. I have to tell the story rin, eh, no? So my first choice would be Novo Cinema Paradiso. It's an Italian movie. Okay, I'll give you a synopsis of it. Ayan na, pag-aano na ako. So the story starts with a boy who's so curious about doon sa village na kasi nila, parang ano, maliit na parang barangay lang. Tapos nauso yung may maliit silang sinihan. So that boy, masyado siya na-curious doon sa lagarista ba tawag doon, nagpa-play ng movie itself. Mm-hmm. Anyway, I don't know what they call the guy. So na-curious siya yung bata, kinukulit niya hanggang gusto niya. Then, hanggang naging teenager na siya, natuto siyang magtrabaho doon. Until, yung habang siya na nagpe-play ng mga movies sa sinehan eh, so meron siya nakita isang pamilya pumasok. Doon niya nakita yung first love niya na babae. Ang problema, he's really, mahirap siya. Yung babae, mayaman. Okay. So, hanggang, they, kumbaga, forbidden love. So, they, in love sila, but, dumating sa point na pinag-iwalay sila ng magulang nila. Dahil nga, ayaw nga, mahirap ka lang. So, yung guy, nagpursige, became a famous something, until, nagkita ulit sila, ng babae. Okay. Hindi, yung lalaki, hanggang sumikat siya. Ang dami siyang pinasok relasyon, hindi siya nagpakasal ever since dahil hindi niya matanggap na nawala yung mahal niya nung bata pa siya. Okay. Rommel, so, alam mo yung reaction dyan? But siya, Paps, hopeless romantic ka ba? Alam mo, manood nila kayo. Mahilig, mahilig sa mga forbidden love. Ano nga, hindi niya kayo yung mga koko at saka mga iba ka is na pamira. Okay, that's one. That's one. Ano pa? Next would be Life as a House by Kevin Kline. Okay, Kevin Kline is playing a guy who's dying of cancer, pero hindi sila in good terms ng anak niya, but he needs to fix it before he dies. He build a house para sa anak niya. Yun yung naging project nila para magkaayos sila ng anak niya. So, yun. Mas masakit to sa ano actually Life as a House. Mas mabigat to sa ano Pursue pag pinanood nyo. Okay, i-download na natin yan. I-download na yan. Na yan. Third love story again. I'm a sucker of love story kasi The Notebook by Ryan Gosling. Wala. Kasi mga choices sabi ko pag-isipan niyo, pabihira, 'di ba? Okay. Malalim. Finally, ito talagang kung ewan ko kung napanood niyo, When a Man Loves a Woman. Meg Ryan and Andy Garcia. Meg Ryan is playing a wife who's not happy, depressed, drunk. Tapos si Andy Garcia would do anything for his wife, or her wife, his wife daw yun. Tapos na bakit ang parang dumating sila sa point, ba't mo ginagawa to para sa akin? Kahit ginagawa ko miserable buhay mo, sabi ni Meg. Then parang sabi niya, hindi ba dapat gawin ko sa mahal kong asawa ko to? Okay. Oh. Si yung ano. Napanood niyo na yung lalakwe. Lalakwe. Yung kay ano, yung kay Ronaldo Valdez. Yung ano.
Yung sa kabayero niya, pinutol yung ari niya. Wala ako doon ah. Ang layo na pa. Tearjerker ba yun? Tearjerker, nakaiyak yun na literal kasi natakot ka or lumasak ka. Nakakatakot eh. So, anyway, so nakuha natin yung sa ating lahat. So balik sa ating mga audience, di ba yung for those who are watching, you can also post your tearjerker movies. Mabasa natin, tingnan natin. Ano naman ang mga nagpaantig sa inyong mga damdamin at sabi nga ni Romel, nagpapagilid-gilid. Ewan ko kung saan ba nang galing yung term yun. Nagpagilid-gilid daw sa kanya yung mga movies. Yung mga na nagigilid-gilid ang luha mo sa hindi mo na kaya. Anyway, yan. Tapos masakit na yung lalamuna mo, kakapigil. Di ba? And then again, of course, this is still Boring Monday Session 9, where we do random post-processing of random photos from random folks. So if you have photos that you want to be edited live here on the show, just send it to either my DMs, Mark Angel Alejandro, Rommel Marcelo, and of course, Doc Franco Basa. Nakadalawa na kayo, isa na lang. Yes, isa lang. Lang. Okay lang. Anyway, tapos yung kanina, so humawal si Sir Dexter. Sir Dexter, sige nga, pasadahan natin ang mabilisan. Eh, no? Bigyan mo lang ano. Magiging ano, magiging parang shotgun round to eh. Kasi kanina, yung sa tatlong guests namin, natanong namin eh, sa paano sila nagsimula yung transition. Kasi technically, isa siya naman talaga guest natin ngayon. Naiba lang namin yung tempo. Oh, kasi tong team platinum na to eh, daming mga sa buhay, pambihira. May laban. Meron nga ako isa team platinum doon eh. Hindi daw siya pwede Monday, Saturday. Eh, really na tinawag na no, Boring Monday. So, para sa iyo, mabagoy lang. Showbiz na showbiz, pambira. Kung sino ka man, parang ang galing na suggestion mo. Diwa ka show mo. Sige, Sir Dexter, yun nga. So, question nung sa transition from the usual na photography going to sexy shoots and then yung waiver forms, meron ka ba niyan? And then, kapag nagsushoot ka ba, kailangan may kasama yung model para medyo iwas sa mga, alam mo na, mga chismis or mga hindi magandang pangyayari. Sige, pasadahan mo lahat yan. Yan. Ito, pinakamalupit. Una-una, pag nagsushoot ako, whether sexy or nude or anything, meron akong napakatibay na ebidensya. Na walang mangyayaring masama. Mm-mm. At hindi yung model lang may kasama. Mm-mm. Ako yung may kasama. Oh, iba. Okay. Oo. Ang kasama ko parate sa lahat ng shoot ko, si Mrs. Okay. Oo. Si Mrs. Number one. Diba? Tama yun, diba? Tama yun, yes. Tama. Tama. So, kaya doon, isang way din na yung mga models, kahit nude shoot or sexy shoot, mm-hmm. Kampante sila. Okay. Since sobrang kampante sila. Mm-hmm. Kasi nga, si wifey nandiyan, di ba? Mas mm-hmm. plus makeup artist, di ba? Mm-hmm. So, maraming involved doon sa shoot. Okay. So, yun. Waiver, supposedly dapat meron. Mm-hmm. Pero sa sobrang trustworthy ng mukha ko, hindi na kailangan. Yun ang sagutan, di ba? Sa mukha pa lang na ano na, na may waiver na agad sa mukha pa lang. Parang na nagpanalo eh. Pampihira. Sa day lang ha, hindi tama ito pinadalang photo sa akin. Pampihira. Ano meron dyan? Papakita ko sa inyo, kahit kayo lahat, hindi magiging, hindi tama ito. Kailan lang. Sige. Pampihira. Yeah. Kung kailangan mo ng picture pop, sasabihin mo lang. Kung kailangan mo ng wag na. Album papagawa mo sa akin. 2,000 picture pa ako dito. Eh, di ba? So, anyway. So, ay, kilala ko yung sino nag-send. Nagutom ako dito. Pampihira. Ngayong gabi, ngayong oras na to, Paps. Isa yung picture na yan na nakita ko na napaka-sexy. Yes! So, kaya nga, ang challenge was to how do I correct this? So, I'll do this based on my interpretation, Sir Mark. So, nice one, Sir Mark Floro. Nakakagutom naman, nakakagutom. Kaya nga, di ba ganitong oras makakakita ka ng ganitong pagkain?
Pasintabi mo sa mga tao walang pagkain ngayon. Oh, sige, so habang ginagawa mo yan, galingan mo, tandaan mo, galing kay Sir Mark Floro yan. Anyway, Rommel, sige. Proceed ka dun sa main question pa natin for everybody. Of course, sige. Ikaw na magbato ng second question. Yun, sobrang... Teka. Nagutom ako. Kahit ako eh. Nawala ako kasi... Ang sarap. Di ba? Go, Rommel. Sige. Yun, so, yun nga. Isa sa mga topics natin natapos na yung tearjerker movies. Yan. Hmm. So, nasagot na natin. The second one is yung ano, syempre, yung favorite action star. Yan. Okay. Favorite action star. So, pero, teka. Rommel, oh. Before you continue, sorry. Park, sabi daw ni ano, ni Sir Mark Floro, yung isa daw, hindi yan. Yung flat. mas masarap yun eh. Lag. Okay. Alright. So anyway, sige, Rommel, continue. Ayun, so, three favorite action stars siguro. Sir Frank, Sir Floro, saan turo-turo galing to? Ano? Does black and white work sa food? Hindi ko nga, kaya nga tinatanong ko kung gumagana. Ano naman, di ba? Ang disclaimer natin is random post-processing of random photos. So your interpretation from random phone. So whatever happens, it's your interpretation. Go! Could I just do a composite of both? Your call yan, your call. Sige, Rommel, go ahead. Sige, have a pinaprepare ni Park yan. Three favorite action stars. Yan. Local or... Foreign. Yan. So, umpisa natin kay Franco. Saka bakit? Ayun. And why? Bakit daw? Ikaw, Franco, una ka na. Sige. Una natin, syempre, si The King, FPJ. Okay. So dami ba naman yung pelikula eh. Maumay ka na. Maumay ka. Hindi nakakaumay, pero maumay ka sa dami. Okay. Tapos... Pakita ko na yung photo, ha? Go. Si ano? Ano? Okay lang. Paturo-turo, eh. Okay lang kahit di siya yung bida. Si ano? Si... Sa foreign... Sino ba? Hindi, sa local, si Paquito Diaz. Okay. Okay din. Okay yeah, din. Ano? Malupit yun. Malupit talaga. Sobra. Tapos, isa sa ano, sa foreign... Siguro para sa akin si ano si Bruce Willis. Yan. Okay. Oh, so best din yan. Yun, ganda na selection, no? Oh. The King. Tapos go from Paquito Diaz going to Bruce Willis. Willis. Oh, go. Sige, Rommel. Lupit. So tanungin naman natin si Sir Dex, ikaw. Saan may makuha kayo magagandang tema? Actually, isa rin talaga sa pinaka gusto ko talaga yan. Bruce Willis din eh. Yan. Lalo na yung ano pa ako nun eh. High school yata ako nun o magka-college ako nun. Lumabas yung Die Hard. Die Hard series? Tanto magpapasko pa. Yan, di ba? Tapos sinabi niya, Yippee-ki-yay, motherfucker. Sabi niya. SPG po lang. Sorry. Disclaimer na. Pero na sinabi na yan, pucha, di ba? Mm-hmm. Di ba? So, that's yun, one. Si Bruce Willis. Mm-hmm. Pangalawa, apparently, hindi naman talaga siya action star, pero gusto ko yung mga movies niya. Si, pangalan nito? Si I Am Legend. Si Will Smith. Okay. Kasi pwede siya sa action, pwede sa drama, pwede sa comedy. Pwede sa comedy, Kelly. Yes. So, kasabahan ng itsura ng putsitan. Parang lapadis eh. Like, ayusin ko. Okay, so Bruce Willis, Will Smith, and then?
Isa pa. And simula nung bata ako, pinapanood ko yan talaga si Jackie Chan. Jackie Chan. No. Okay. Yung mga stunts kasi niya, well, as a kid, di ba? Mm. Matutuwa ka doon sa stunts niya na parang alam mo siya yung gumagawa eh. Most of the stunts na nakikita natin sa movies niya, siya talaga eh. So doon, nabilib ako sa kanya. Kasi siya mismo yung gumagawa. Yung mga identifying stunts niya, talon-talon, siya talaga. Okay. Oo nga eh. Yun. So yun, tatlo. Tatlo, Rommel. Thank you, Sir Dex. Mapunta naman tayo kay Sir Phey. Sir Phey, ikaw, ikaw naman. Yan. Ay, feeling ko, alam mo, Hong Kong, alam ko sino sasabihin nito, ano, di ba? Okay. Local talaga ako. Ayun, local. So, okay, go, go, go. Pero, dun muna tayo sa international. Keanu Reeves talaga ako eh. Yeah. Keanu, from, no? From Point Break. Ng ko, Piyolo yes. Eh. Pina Point Break. Okay. Doon nag-start yun eh. Kasi, medyo pagka-X Games yun. Tsaka yung mga sumunod niya, mga lalo na yung John Wick series eh. Mm-hmm. Patok na patok sa akin yung mga ganyan movie eh. Mm-hmm. Tapos, number two. Speaking of John Wick. Sina. Mamaya namin kukwento sa inyo. Kukwento natin dyan. Okay, sige. Go. Si John Wick. Tapos, si number two is si Chow Yun Fat. Ewan ko kung kilala. Yes, China. Lalo na yung mga John Woo era niya. A Better Tomorrow, yan, sobra. Kahit hanggang ngayon, pinapanood ko pa rin yan. More than 20-30 times ko na napapanood yung pelikulang yan, paulit-ulit, sobrang ganda. Mm-hmm. Yan, mga God of Gamblers. Yan, ganda rin yan. Better Tomorrow. Yan, yung one. Saka ano, diba, siya rin ba yung Hard-boiled. Oh, Hard-boiled, galing yan. Galing basta under ni Wong Jing na director or John Woo. Okay. Sigurado patok sa kanya yon. And Jackie Chan, syempre. Yeah. Jackie Chan, mawawala. Jackie Chan. Hindi mawawala ang Jackie Chan. Naging boss ko yun. Syempre, hindi pwedeng mawala yun. Yan. Yun. So, ayun. Tapos na tayo kay Sir. Mapunta sa tayo sa'yo, Maki. Ikaw. Okay. So, igugrupo ko na lang muna yung ano, yung, kasi nga from influence sa Hong Kong yan. So, magkakagrupo sa isang ano lang ah, so si Jackie Chan, si Jet Li, tsaka si Bruce Lee. Kasi yung ano nila, lahat ng kanilang mga wushu movies yan eh. Yan yung groupings nila. Samo yan. Sama pa si Sammo Hung. Yan, tsaka si Sammo Hung. Kasi yung mga wushu movies, pag sabi kasi wushu movies in Hong Kong, ito yung mga laging ano eh, ang story is oppression, yung history of China and then emerging hero. Parang sa kanya, ganun lagi ang ano nun, ang concept of a wushu movie. So isang grupo lang yan. So isa yan. Next, nabanggit nga din kanina si Keanu Reeves, Matrix. Matrix ko na siya naabutan. Actually, yan. Maldo ko na siya naabutan. And then... Pili ko tuloy ang tanda ko na Point Break kasi yung sinabi ko. Diba? Sorry. Kasi naka-Matrix na talaga ako pumasok. Hindi ko na naabutan yung isa. Tapos, sino pa? Ah, okay. Ito, classic. I don't know kung ako lang ba. Jean-Claude Van Damme. Bloodsport. Classic yun para sa'yo, pabira. Classic ka sa'yo. Classic na sa akin yun. Eh, yun ang mga, ano na ako nun, ano? What? High school? Nung hello, high school ka Elementary ni Rommel nun. Nagsitandaan tayo bigla. Anong grade ka nun, Rommel? Ha? Anong grade ka nun? Ako? Anong grade? Ano sa rin? Ako, college na yata ako nun. Wow. Di ba? Yan. So, yun. Sila yung tatlo. Ah, sorry kasi sa local, I would have to admit kasi nga, growing up, yung grandfather ko, although may cable channel, hindi talaga kami pinapayagan manood ng local channels. Laging ano, laging sa yung mga di foreign movies. Hindi rin ako nakapanood ng ano yun, ng Tagalog na movie. Mm-mm. Ang alam ko lang, lagi may kantahan eh. May sayawan. Yun ang impression ko ng Tagalog movies eh. May sumasayaw sa beach. Yung gano'n. Pero so, pag nagsimula na yung ending na yun. Patapos na kasi yun eh. Patapos na yun pagka meron na. Diba? So, or normally simula na barilan nun eh. Pagka may ganyan ako eh. Manood ng Tagalog simula nun may Joyce Jimenez na eh. Ay, yeah. Ibang Tagalog. Alam ko yung yeah. Alam ko yung pelikula na yan. Iyon. So anyway, yan. So kaya, I'm sorry, I have to admit that hindi talaga ako naging familiarized with yung the local action star, movie stars. Late na lang siguro pag napapahapyaw or may nagsasabi na try mong panoorin to. Pero growing up, wala talaga. Sorry. Yon. Yon.
O ikaw, Rommel? Ako? Oh. Ang una ko, syempre, local, local. Okay, sige. Gomi Diaz ako eh. Bata! Gomi Diaz! Gomi Diaz! Maming! Yan ang gusto ko sa'yo, bata! Yeah. Yung palaban. Yan! Pare, paki-sabi kay Sir, ano? Ano? May Floro suko ako dito. So yan, pwede na lang kainin na lang to kaysa ano, i-display. Pabira. Hindi ko naman. Actually, lagyan mo ng ano? Lagyan mo ng catch light. Pabira. Lagyan mo dolphin. Ginawa ko na lang. Yon, lagyan mo dolphin. Alam nyo, ito, pakita ko sa inyo, guys. Iba lang muna tayo. Okay. Try ko lang patayin muna yung kulay para baka sakali ko mahabol. Tiyo mo naman na itsura, parang napanis. Hindi ko makuha. Try ko yung sa itsura. Hindi ko alam kung masarap na siya. Tomato sauce, di ba? Spaghetti, bigla. Parang kumanghang. Panghang na. Panghang na yan. Paps, alam mo, alam ko kung ano, kung paano pwedeng idagdag ano? Dyan, Paps. Ano, ano? Lagyan mo ng kalamansi. Yon! Nag-composite photo. good throw ng photo, Sir Mark Floro, di ba? Talaga, Ubus na ubus ang utak ko dito. Wala akong magawa dito. Sige, Rommel, continue. Yon. Sige, Romy Diaz. Romy Diaz. Then, Bruce Lee, siyempre. Yeah, oo, siyempre. Hindi mawawala. Enter the Dragon, no? Mm-mm. Tapos, ang huli, panghuli, si... Ano ka pang pangalan nito? Nakalimutan ko pa yung panghuli ko. Sino? Siyempre si John Wick. Yeah. Ayan, okay. So ngayon, malalaman na ni Sir Pei kung bakit Keanu ang bigat Reeves. ng loob mo sa John Wick na yan. Eh. Oo. Ang okay. Bigat ng loob ko dyan sa John. Alam mo yung John Wick, dapat natatapos mo lang na isang panuuran yan eh. Yung 1-2-3. Ito yan na, Sir Pei. So, isa lang yon yung latest. Diba? John Wick. Yung Parabellum, di ba? Parabellum. Okay, so imagine mo to, Sir Pei. Day 1 pa lang punta namin sa Taiwan. Nasa Taiwan kami niyan. Taiwan. So, tuwan-tuwa pa siya kasi ano eh, naka-save sa ano sa flash drive eh. Buong ano, John Wick. Eh syempre, ang purpose naman kasi ng pagpunta namin sa Taiwan, may trabaho eh, di ba? Pero syempre, may leeway naman kahit paano kung bagay on the first night, medyo chill pa ng konti kasi 2 days after pa yung ano yung shoot. Tsaka planado naman na lahat. Ayos na eh. Diba? Mm-hmm. Parang nakapalish na lahat. So eto na. Upo si Romen. Ganda ng pwesto niya eh. Talagang eto na. John Wick. Mapapanood ko na. Finally. play. Ngayon. Siguro mga nakailang oras na. Isang oras na. Into the movie yan. Nakaisang oras na yon. One hour after. Pasok si Park. Rommel, naalala mo ba yung ganyan? So, siyempre, kailangan sure, i-post. Kasi trabaho eh. Sure, hindi natapos. Lagi magpo-post, tapos babalik lang sa nababalik. Hanggang nabubuha yung pinapatay. Ito nangyayari, Faye. So, tuwing magpa-play si Rommel ng Janik, laging eksakto dun sa scene na kung saan siya naputol, doon din darating si Park para mag-follow up ng mga kailangan namin gawin para sa shoot. Yung scene na, ano? Yung scene na kasama niya yung babae? Si Halle Berry. Laging doon mapuputol yung scene. Pag nagtakbuhan na yun, kasama yung si Park. Aso. Yun, pag kasama darating si Park, parating na yun. Rommel, ano ba yung ganyan natin? So, po-post siya. Tapos ito nangyayari, pagka-post niya, dahil syempre, kailangan asikasuhin. Oo. Pag natapos yung usapan niya na ni Park, inaantok na siya. Hindi niya natatapos. Tatlong araw yata. Tatlong araw na sunod-sunod na pinuplay. Hindi pa rin. Hindi ko pa rin siya natatapos. Isang diretso. Isang taon na hindi nakakalipad. Hindi mo pa tapos na. Bigat na love niya dyan sa John Wick. Dala, shout out lang ako. Tama, si Edmar is one of the fan of ano ni, ano, ni, nung Hardboiled. Kasi ang avatar niya dati, yun nga, si Chow Yun. So, alam ko gusto niya din. Edmar, Three Dragon, Jackie Chan, Sammo Hung, and Yuen Biao. Yuen Biao. Yuen Biao.
Yun. Then, Street Fighter Van Damme kay Cristian Gonzales. Mm-hmm. Yun. Tapos kay Pepe Fernandez, si Papi Dexter daw. Papi. Wow. Papi Stado. Si Papi Pepe. Pa, action Stado pala, no? Malupit. Sabi. Chris Magsino is watching. Chris, Boss Chris, nice to see you. Hi, sir. Hi, sir Chris. Good evening. Rob Reyes. Ayan, nandito rin. Yum. So, kami nanonood. Ayun. Ayun. Sino pa ba? Hello? Ayan. Sabi ni Sir Mark. Sir Park, thanks for validating my principles of food photography. Lighting is one of the main ingredients to make the food item tolo laway. Okay, for the record, shoot it right. And diba? Kahit gumagaling ka sa Photoshop, hindi mo may sasalvage ang real crappy photo. This is one real crappy photo. Okay. We could salvage something, pero this one is really crappy. The lighting is so flat. Ilaw yata ng cellphone yung ginamit. Saka pwede gamitin. Pwede nang gamitin pang turo-turo just for the sake of the game. Diba? Uy, Pops, yung picture na yan, nasa menu yan ng ano, ng... Hindi, wala na. No comment. Sagat lang pa kasi kayo lang. Hindi naman ako nag-shoot eh. Ayun. Anyway. So, gusto mo, Doc Franco, ikaw na magpato nung last topic natin. Main topic. Uy, tinga. Huwag muna tayo lumipat. Hindi na-mention. Kailangan natin magbigay pugay. Hindi ko na-mention. Action star. Sino? Sino? Ang pinakamalupit sa lahat ng action star, Pops. Si Chuck Norris. Ayun! Hindi pa ako nagbibigay nga. Anyway, so unahin ko muna. Local ha. Isa. Oh, go. Tony Ferrer. Weng-weng. Yan yung mga... Weng-weng. And, sino pa ba? May isa pa eh. Sa Pinoy, ha? Palito eh. Ano yung James Bond? Meron siyang, yung tatlo. Now, for the foreign, ito na, I listed down. Chuck Norris one. Yeah. Ito, the old one would agree here kung maano niya. So, isama na natin sa mga ano, shortlist. Kahit na, sige, mamaya na yung shortlist. Charles Bronson. Yun! Oh, diba? Yan yung classic. Yun. Charles Bronson. Bigote pa lang. Patay na kayo, diba? Wala bang Cynthia Laster dyan? Wala bang Cynthia Laster? Si Cynthia Laster pala Japonesa. Hindi ko alam. Hindi ko. Ay, kung naalala niyo yung Bioman, nandun siya eh. Oh? Siya yung diba si Farah tsaka si Farah Cat, yung parang tama. Yung nagma-martial arts. Si Cynthia Laster yung una niyang role. Doon, ano? Bioman? Oh, yes. Tamo, I learned something new na naman. Yun, no? Tapos, ayun. Mel Gibson. Mel Gibson sa akin. Mel Gibson. Ano yan? Little Braveheart? Weapon, Braveheart, Ransom. The Patriot. Okay. Marami yan. Tapos, mga shortlist. Bigyan ko na shortlist. Kurt Russell. Mm-hmm. Yung ano, Escape from New York. Oh, okay. Classic yan. Hindi pa pwede yan. Of course, Bruce Lee. Bruce Lee would be always in my list. Wesley Snipes. Hindi pa. Blade, no? Demolition diba? Man. Demolition Man. Ano pa ba? George Dragan. Yeah. Junior Senior. Senior, siyempre. Ibang ano. Yun. Sige. Yun. Go. Anyway. Sige, Doc Franco. Ikaw na ang mag-ano ng throw nung ating last main topic. Yes. Ang ating last main topic is fashion na yung kahit laos na, sinusuot mo pa rin ba? Or do you go with the flow or the trend? Una na ako dyan. Oh. Sa pantalon, ano Levi's 501. Hindi yun, talagang high school pa lang hanggang ngayon. Shirt to fit thing yan. Gusto mm-hmm. pusutin yan. Chuck Taylor. Tapos, okay. So, classic white shirt. And that's it. Yan yung mga ano. I'm a cartoon character. It's either I wear white or black. Yun lang naman talaga. Ngayon lang ako nagkukulay pag dahil din sa show na to eh. Okay.
Cristian Gonzales said Stallone as Rambo. Sylvester Stallone, no? Oh, Mortal Kombat to live. Oh, nakita ko yun. Kasama kalaban na. Okay. Sige, Doc. Go ahead, Doc Franco. Sinong i-round mo? Sige. Si Papi Rommel. Ako? Mm-hmm. Yung high school, anong mga suit mo nun? Mga sapatos, paborito mo? Ano uso nun? Bibigyan na kita kasi yung time ko, blah, blah. Tretorn, K-Swiss, British Knights. Oh, Tretorn. Yun, know? Yun, Tretorn. Pasok ko, Tretorn, no? Pabira, no? Tretorn. Hindi ko kung agad alam ko, eh. yan yung mga pangalo. Ano ba yung high school? Ano ka ba, Rommel? GB na tayo, di ba? GB shoes, tapos Airbox. Yung... Hindi pa masyadong high school. Ay, grade school yata na uso rin sa akin na kinagagawa namin kung fu shoes. Nabutan nyo ba yung kung fu shoes? Yes, tapos yung pantalon mo, baston, tas may zipper pa sa gilid. Ako na uso yun. Impossible ko. Sabi ko, may nagsusot ang pantalon na may zipper sa gilid. Zipper sa ano? Kasi sa sobrang sikip ng pantalon, hindi mo maalis ang paso, may zipper sa gilid. Nauso yun. I don't know what year though. Panahon yata ng Airbus kayo na. Panahon ng baget. Nagulalawin ako kayo. Anong year kayo na yun? Oo nga. Kasi... loko kayo. Okay, mga Lordishan. Paki-ano naman nyo ako. Mga Lordishan, paki-saloko ka dito. Mo. Mga LSQC guys. Tulog. Mga batch nila Tumang at saka nila Hernani Holiero. Ayoko sabihin pangalan ko. Basta Cruz. At ibig sabihin nga yung fashion sense ni Papi Park, mga early 80s yan. Mga panahon na ng baguets, sir, ano? Baguets? Anong year ba yun? Biglang anong year daw yung baguets? Hindi, anong year? Hindi ko... Hindi. 84 yata. Yun, kasi nakalimutan ko na. Hindi ko na. Hindi sa dinidilay ko. Nakalimutan ko na. Alam ko early 80s yan eh. Kasi mga 81, 82, 83 yan. Wala pa tayo na. Alam mo yun, sir. So, alam mo yun, sir. Sabi kong, ano, damit. Dex, huwag mo yung deny. Pabira ka magkasing tadalat tayo. Nilaglag eh. Nilaglag. May tatlo ako nun, Pops eh. May zipper ka? Kaya alam niya eh. Kaya pala siya tawa ng tawa. Nauuso yun, may zipper. Hindi ko lang alam anong sapatos ang binabagay ito. Pag it's either that, di ba? Naka-pants ka. Pag hindi ka naman naka-pants, uso ng shorts eh. Pero yung medyas mo, lampas tuhod. Hanggang ngayon, babae yun, diba? Sa babae. Dex, yan ba yung mga, yung lampas tuhod, pero dapat stripes yung medyas? Stripes. Passion nga yun. Wala kayo, hindi kayo in. Ibig sabihin doon. Hindi talaga kami in, hindi pa kami pinapanganak ng panahon na yun eh. Naka-shorts ka. Tapos na yung medyas mo, stripes na lang, pastuhod. Tapos may dala kang yoyo. Yoyo! Coca-Cola or Sprite. Ayun, tignan mo si Sir Peo. Ayun, may pinapakita si Sir Peo. Ayun. Kompleto ang barang. Ganun pa rin ako magdamit hanggang ngayon eh. Tay, baka magiging mainstay ka dito. Okay ka namin. Nasa kanya ang vault. May vault si Sir Peo ng mga ano, ng 1980s pad. Sige, Rommel. Sa akin, nauso yung elephant na pantalon eh. Ay, may photo ko niya. Teka, pwede ko ba i-share? Yan yung mga inaapakan ko sa muli pag may naglalakad sa harapan ko. Elephant. Sobrang malaki yung flare. Actually, hindi. Straight cut siya na sobrang lapad. Sobrang lapad. Meron yung, ano eh, meron yung pag binili mo siya kulang sa lapad. Ito yung pantalon, di ba? Tatastasin mo to. Oo, tapos bubuka siya. Bubukas yan, tapos lalagyan mo na parang triangle doon. Oo, para mag-ano siya. Lalagyan ka, Pay, ano ba? Ganun kasi ano ba, ba't kompleto ka ng mga palindad? Eh kasi damitan ko katabi ko eh. Oo, di ba? Okay. Sige, go, Royal, elephant. Kaya lang, nag-try ako once. Ito ba yung medyas? Teka, wala pa yung medyas. Wala pa. Hindi, as in jeans talaga siya, sobrang lapad. Mm-mm. Diba?
Yan! Bitin ba yan? Kilala ko kung sino yan. The Dexter yan. The Dexter, ano ka ba? Ayan o. Ayan o. Ayan o. Nanalo ako ng award dyan dahil Mr. Intramurals, yan. Ayan, parang meron kaming costume party office. Nasa Baguio kami nun. So, wala akong costume na dala. Takbo ako nung ano, yung market, maharli ka ba yun? Pasahi ako ng ano, pati na, pinatahi ko yan. So, okay. Mga dalawang oras lang. Tapos, bilis! Nakabend yan. Diba? Lahat sila nakabell bottom, naka ano, yung malaking kwelyo. Eh, pagdating ko, nakaganyan ako. Di ba ako panalo, di ba? Yo! Di ba? O, Romel, ano pa? Yun niya, elephant. So, nag-try ako. Trinay ko siya once. Yung sinuot ko siya. Anong pagtaas mo nun? Pag gano'n? So, t-shirt. T-shirt lang. T-shirt na... Hindi rin elephant yung t-shirt. Yung... Okay, yung... Eh, syempre. medyo hip-hop na nga yun. Extra lang. Kasi pag, pag t-shirt mo, parang elephant. Blouse at taon. Brother. Ang tawag dito, eight balls na... Eight ball na ano, skate shirt. Yung mga breast down. Yeah. T-shirt, sobrang, sobrang haba. Anong nangyari? So, syempre, ako, maliit na ako. So, parang... parang unano ako. Hindi ko kasi inulit. Talo talaga yung elephant. Hindi ko na inulit yun. Hindi ko na inulit. Okay. Suit na nga lang ko na yung normal na pantalon. Baston yan. So, normal na pantalon. Nakita ko yung paps namin eh. Naka, ano, naka elephant pants. Tumawid sa baha. Wala na. Ang bigat nun. Gumapang yung tubig hanggang bewa kahit yung baha. Akit talaga. Umakyat eh. Di ba? Akit talaga. Tapos, ano pa ba? T-shirt, hindi, t-shirt ever since puti lang kasi lagi ako eh. Puting t-shirt lang. Okay. Tapos, ano pa ba? Yung mga t-shirt na, yung mga polo shirt na long back, yung mga nauso nun. Ah, oo. Long okay. back na long back. Ah, okay. Yes. Maki. Pag sinabi long back, hindi yung long back na nakikita mo an inch lang. Uh-oh. Yung mga long back dati, ano, 12 inches, mas mahaba. Okay. So, yung parang nagiging kapa ang itsura. Ganun ang itsura, long back. Okay. Siyempre, pag sumusuka yun, yun medyo... meron yata si Sir Pei sa anong sa vault niya. Parang yun, di ko nga naabutan yun. Ngayon ko lang nalaman yun. Nauso rin. Nauso rin yung ano, maong na... Maong, tapos leather yung ano, yung mismo dito sa crotch. Oo. Ano, cowboy-ish yung ano. Hindi naman, well, no, kasi mga guest jeans set, yun yung ano na uso yung mga. Okay. Del medyo. Okay. O sige, Doc Franco, proceed. Sige. What's your next question? Sige. Hindi, yun lang. Yun, yes, passion. Hindi, I mean, sinong next mo tatang mo? Si, ano? Si Sir Phey. Si Phey. Si Phey na. Yan. Mabihira. Ito na. Mukhang ano to, show and tell to, show and tell. Yan. Para kompleto yan. Bubuksan natin yung dami. Yan. Yan. Umilaw. Umilaw. may alam mo yung, no! Dapat may something. Umilaw. Parang ref lang ah. Ano kasi rin eh. By, ano kasi rin eh. Depende sa, time nung ano, kasi meron pa akong mind na tayo dito. Meron akong ano eh, yung mga, meron pa akong damit dito simula nung 80s na sa akin pa hanggang ngayon. Sinusuot ko pa rin hanggang ngayon eh. So classic yun, no? Talaga siya. Oo, sinusuot ko pa rin siya hanggang ngayon. Ano yun, may time nung 80s na nauso yung, hindi ko alam mo nang tawag dito eh. Sana ba yun? Ito. Sige, you know, pakita mo tayo. Yan, ito sa, nasa akin na to, 89 ha. Nasa akin na to, 1989 until now. Ano yung pancho? Parang knitted. Groovy cardigan, ganon? Ay, cardigan. Oo. Oh, oh. Groovy. Oh, nauso yan sa Pilipinas. Kahit mainit, cardigan yung mga tao dito. Oh. Nakikita ko nga dyan, naka-leather jacket. Nasa Mega Mall ako, naka-leather jacket. Pabira, nakaboy pa sila dun. 30 degrees yun. Ito hanggang ngayon, nasa akin. Cardigan. So, sasagot ko pa singkat ito eh. Mm-hmm. Anyway, maganda naman. It's a classic look. I think you could pull it off naman. Oo, kasama yung jeans na jacket. Di ba? Tapos, lately more on shorts na ako ngayon eh. Shorts? Na ganyan rin, my friend? Hindi. Tapos mga NBA jerseys hanggang ngayon, nagsusuot pa rin ako nun eh. Mm-hmm.
Okay. Ayun, white shirt. Pero sa sapatos talaga mapili ako. Mm-mm. Sapatos, classic. Papapiliin ka. Top 3. Dr. Martens na 8 eyelet boots. Dr. Martens, yeah. Tapos, Air Max 1. Mm-hmm. Tapos, Timberlands. Air Max 1, ganda yun. Ganda teka, teka, Max. Kukunin natin ha. Kukunin natin. Yeah. Kompleto to. Rommel Cruz, kung nanonood ka, ito yung mga classic o Air. Yung Air Max 1. Sakit kasi ng Air Max, saka Nike. Yung ano? Book na. Nagpupulbos. Nagpupulbos, patakatagalan. Oo nga eh. Wala na, wala na. And the only way na mga salvage mo, hanap ka ng donor shoes. Lang. No. Ayun, patay tayo dyan. Tayo. Na parang high school tayo dito, no? Yan, no? My, yung alam, my, Timberland. My, Timberland, pamasok ko. Yes. Mine po, mine. Until PM na lang po ako ng details, sir. PM na lang po ako ng details. Tapos, Air Max 1. Yan. Air Max 1. Meron ka dyan, di ba Rommel? May ganyan ka? Oo, yun, sabi mo nga, binukbok na rin. Ayan, mapili ako sa sapatos eh. Mm-hmm. Saka siyempre, kahit luman-luman. Petron. Yeah. Nabutan nyo Sperry? Top yes. Sander? Oo. Tapos, yes. Tapos papalitan nyo yung tali ng Sperry ng electrical wire para may kulay. Ay, hindi ko alam yun. Ay, hindi naman naman ginawa tapos, yun. Tapos kahit hindi sira sapatos mo, nauso rin na nakabalot, yung mismong harapan ng sapatos mo nakabalot ng electrical tape. Eh, hindi naman kami umabot sa ganyan. Oo nga. Nilaglag ka. Talwain kayo. Bumibili naman ako ng palibato. Okay, fine. Naabutan nyo yung Sperry Top Sider. Papalitan nyo yung sweat, yung shoelace niya. Pero yung mga neon. Parang hindi rin. Hindi rin. Bira sa mano. Gano'ng katatandaan na ba kayo? Pabira. Parang nilaglag ko lang sa rili ko. Parang nag-agree. Boss Rommel, size 9 po. Boss Rommel. Yun, size 9. Diba? Size 9, Air Max 1. Hmm. Oy, may nabibili pang ano dyan ha. Sa Pinas na lang nakakabili ng Tretorns ngayon eh. Meron. Actually, nagda-drop na rin sila ng price. Pero hindi na kasi diba? Original eh. Mas maganda kasi dati yung Tretorn, di ba? Czechos. Czechos ang gumagawa. K-Swiss, di ba? Kaya ang ganda. Yun yung hinahanap. Tapos ang pilihan, diba? Ang pilihan ng mga sapatos dati, cash and carry. Wala sa Green Hills. Kung sa Green Hills kayo bibili, ding-dong sa puntahan ng mga imported shoes dyan. Yan yung mga... Iba yung sabihin ng ding-dong dito sa Hong Kong. Di ba? Alfred, alam ko yun ha. Parang alam ko yun. Tama yun. Di ba? Ding-dong. Yan pa si Miss Paloma Moon. Hi Miss Moon, good evening, good evening. Ganda daw ng shoes. Good evening po. Dr. Franco, proceed. Top 3 shoes. Sir Dex pala, hindi pa natin. Ayan, si Sir Dexter daw. Sir Dex. Yes. Sige, mga ba yung mga sinusot ko dati? Ano ko more on mga baseball jersey. With matching caps. Nabutan nyo bang naka-dreadlocks si Dexter? Dexter? Naka-dreadlocks si Dexter dati. Hindi naman dreadlocks. Ano lang yung paps? Cordrows lang. Pero mahirap pa rin yung kapara gawin. Iniingit ko si Rommel. Huwag ka mangingay. Kasi si Rommel kaya itong gawin niya. Hindi niya pwede gawin. Huwag mo nang ilabas. Hindi pa issue yung ano yung tinatawag nila ngayon? Yung... parang pag hindi sa culture nyo. Cultural appropriation. Hindi pa issue. Hindi ko na-gets yun, no? Okay, so medyo out of topic. Okay lang, sige, go. Shoot for that. Nabanggit ni Sir Dexter yung cultural appropriation kasi during our time, sabihin na natin, from the 1990s up until the early 2000s. Yes, wala namang, time, wala na, namang, time natin, time oh, natin. Well, not, mukha natin. Hindi, but seriously, during those time, hindi naman nauso yung
cultural appropriation eh. I mean, everyone can wear dreadlocks, everyone can wear yung mga blings, and then everyone can play. At may term na sila ngayon, yung blackface, yung mag paitimin mo yung sarili mo to emulate a certain character. Wala naman yung mga ganyan. Ngayon lang. Walang issue before. Diba? Parang, hindi. Okay, sige. Bibigyan natin ng ano, ng other side. Pero naman talaga yung professors na insult, diba? You know, diba? You know, yan, diba? Katulad yan. At that time, hindi naman yan inaano eh. Alan Iverson. Hindi naman issue yan dati eh, diba? Oo nga eh. Naka cornrows. So yun, yung, I mean, hindi ko alam bakit naging issue yan ngayon na tapos talagang they're digging, yung katulad doon, it happened during a certain period, tapos hahanapin nila yung video na yun, tapos ipepresent na, oh, you're doing cultural inappropriation or you're playing blackface, tapos biglang sasabihan ka na na sama-sama mong tao. And I'm like, what the hell? Saan ang galing yun? I mean, wala, iba yung iniinsulto mo yung isang culture, iba dude, yung ito lang gusto yan. Mo lang mag-ano. Maraming taong bored. Diba? Wala ka. Diba? Pero ano, iba kasi isa, mindset, iba yung mindset ngayon eh, compared to. Oo. Sa ating kasi, parang before, kunyari yan, nag-cornrows ako kasi gusto ko yung culture nila. Oh, di ba? You're giving, parang, ano, you're giving, and giving respect. Hindi, saka nag-cornrows ka dahil may buhok ka. Di ba? Oo. May buhok ka. May buhok ka. Walang ya ka. Walang ya ka. Well, anyway, yun lang yun. Anyway, yung sa fashion, hindi naman ako talaga fashionista. Basta mahilig lang. More on ano ko eh. More on, tao dito, maski pa. Relax. Anything relax na. No? More maski na, yun ang nakabuta ko sa. Kung ano yung damit na nandiyan, pwede ko isuot eh. Mm-hmm. Pero yun nga, kung hilig, mahilig ako sa mga baseball jerseys with matching caps. Sa sapatos, hindi rin ako masyado. Pero meron time na yung favorite shoes na lang. Tailors, favorite. Before, nagpapalit kami ng propa ng isang pair. Ayan, ginagawa din namin yan, Sir Dex. So, yung kaliwa ko red. Yung kaliwa, magkaiba ng kulay. Kaso ito nakakatawa dyan. Paano ko lang, singit ko lang. Paps, na-OP si Romel, walang makipagpalit na sapatos sa oh, bakit kaya? Sir Dex, would you believe na nung ginawa namin yan, so syempre Catholic school. So ginawa namin yan eh, na kung sino magka-size, syempre magka-size kayo ng sapatos, so magkaiba yung kaliwa at saka kanan. Alam mo ba, interpretation ng school admin? May kulto daw ng demonyo. Pag alisin daw yung mga sapatos na yun, ibalik sa original ng mga may al. Sabi namin, like, what? Sana gali yun? Love, Baki. Uy, ingat ka. Baki, Baki. It's the truth. Hindi covered ng SPJ natin. Anyway, I just want to shout out, hi, Tita Gina, for watching. Thanks for dropping by. Hi, Tita Gina. Oh, Tita Gina din ako. Hi, Tita Gina. Good evening. Yan. Yun. Meron lang isang time na ano, nagalit sa akin si Air Max. Kasi ano, binila niya ako ng bagong jeans sa Levi's. Pinulit ito. Kumuha ako ng liha. ginawang acid wash, gano'n. Hindi acid wash. Ginano niya talaga. Para magla-line-line siya. Magla-line-line. Yung acid wash, hindi ko talaga nag-tripan. Kasi weird sa akin. Pero yung may mga punit-punit na jeans, katuhod, ganyan. Tattered, parang ganun, tattered. Solid yun, solid. Yes. So yun, tapos naka-Chuck Taylor ka. Pero pinaka gusto ko talaga sapatos sa lahat. Fan ako ng Run DMC. Yung mga rappers. All Star. Siyempre. Mukhang meron si Sir Pay. Sir Pay, sige, ilabas mo na. Wala na, hindi na ako bumili. Okay. Pero Pay, Paloma Moon said, sexy background, let's take down. Wow. Ang artista rin. Kita, oh. Diba? Yes, oh. Yes. Eh, yun. Yun. Doc Franco. Doc Franco, ikaw. Ako, ano, just may, ano, para bang, prepper, doomsday prepper na, ano, na fashion na, naka-checkered doon, checkered na pleated na ano, flannel, and then cargo pants, and then may ano, may Timberlands saka DMs. Yan lang. Simula pero nasubukan nyo, choice. Pero sinasabi, tinatry nyo sumabay sa fashion trend, no? Let's say, what's on, hindi. Siguro pagka napag-trip. Kahit bagay, or ano, kasi papapasin mo naman, umuulit-ulit lang naman eh.
Yeah, and with the twist, bell bottoms, diba? Bumabalik na naman. Yung mga floral shirts, bumalik din. Rommel, bell bottoms. Oh, wow! Pwede na, may pagkakataon ka naman. Pogi ka na naman. Pogi ka na naman. Ilabas mo natin yan. Meron tayong photo nun, di ba? Nasa, alin? Nasa Christmas tree ka. Ang mga, kung kaya, wag mo ilalabas yun. Elephant. Elephant yun eh. Hindi, elephant yun. Basta, pantalon na medyo wide. Ano, ng konti. Ayan ako. Wala. Ayun. Scarf. Yung scarf nagdala. Di ba yan o? Oh, yan o. Oh. With emotion. Wonder, tanggalin mo na yan. Sino yan, Paps? Sino pa? Close up. Oh, yeah. Ito, ang hindi ko nga, ito. Alam mo, itong photo na to, ang tagal ko pinag-aaralan to, hindi ko alam kung ang sinushoot talaga ng shooter is yung Christmas tree, tapos may photo bomber lang sa kanan eh. O yung si Rommel mismo tapos photo bomber lang yung Christmas tree. mas mukhang kasi nasa center yung Christmas tree. Itigil mo na yan. Ito, ito, samahan kita. Pops. Ayan, yan actually ang magandang ano, bigyan ng interpretation yan. Eh. Ito ba yun? Red belt? Malupit. Ano nga natin, i-review nga natin yung fashion nito. Pakiano natin. Let's talk about this fashion. Hindi, tsaka part, gawin mo ng composite, ibahin mo yung ano niya, yung sinasandalan niya. Para, yan yung last photo natin, for play. Ang rami, ano to, yung mga picture, pwede yung pakilipat, pakipayat. Yung parang, gusto ko nasa loob ng octagon, tapos nilagay siya sa octagon na store. Rommel, rumami yung viewers bigla. Oo, nakita yung picture mo. Kulang na lang kumanta ng Oh baby. Walang iya kayo. Ayan o, sa comment, sakto. O, daming su din ang sabi. O, daming su. Rabi mo no. Sakto. Yun din ang nasa isip ko eh. Okay lang. 11 minutes more and we're closing the show. So, let's talk. I have one more question for you guys. It's a current thing, okay? Mm-hmm. Everyone knows that the vaccine is already here outside. Actually, ano na, dadali na sa, nasa Asia na nga actually, dinilever na sa China yata, binaksak yung unang batch from ng Pfizer. Now, guys, would you take the vaccine automatically? Kasi it, here's the sign. Pasintabi ako, it's funny how people would complain about the vaccine before na hindi pa ready. Galit sila sa government, galit sila sa who's researching it, nagagalit sila, wala pa daw. Mm-mm. It's funny when Pfizer announced it, a day after, someone posted, I'm not gonna mention who, pero natawa lang ako sa post niya, top three reason to turn down the vaccine. Mm-hmm. Here's are the reason na parang, wag niyo gawin ito mga pwede niyo palusot para now you're parang ngayon nagagalit kayo na may vaccine na naman ngayon. Mm-hmm. So saan talaga tayo lalagay na ang question ba, would you do sa unang wave ba ng vaccine, would you take it or you wait? Okay, bago na yung sagutin, ikaw muna, ikaw una akong alamin kasi you're in the medical field, so I wanna know your opinion there. So it's a simple yes or no, or diba? You wanna expound, bahala ka. Okay, and bago ko sagutin yan, basahin muna natin yung comment ni Sir Mark Floro dun sa picture ni Rommel. Na sabi ni Sir Mark Floro, 1960s daw yung post ni Rommel.
1960s pose. Kukontra ka doon, Rommel. Basag. Sir, wag mo, Sir Mark. Wag mo nang ilalabas sa hirayupan na photo na yan. Ha? Sir Mark, tignan ko garin, galing mo, papadala ko sa iyo photo. Can you do something about it? Yes, yeah. Gagawin natin yes, kunwari food. Kunwari food si Rommel, tingnan natin kung anong interpretation ni Sir Mark Loro sa photo na yan. Wag nyo nang ikalat yan. Wala na yan. Anyway, alright. Okay, so balik tayo doon sa topic. It's a tricky question. Kasi if you're paranoid, you might wait a little bit. Talo ba? Anong stand? Hindi, okay. Ang stand ko kasi is ang pinagbabasehan naman lagi namin, at least for those who are in the medical field, is number one, natapos lahat yung clinical trials and may actual journal entry para i-explain ano yung mga side effects, if there are any, yung efficiency, and then yung, of course, yung shelf life ng vaccine. And then, of course, it's peer-reviewed. When you say peer-reviewed, ibig sabihin, say for example, yun nga, binanggit mo, if it was Pfizer ang naglabas ng vaccine, ibibigay kasi ng Pfizer yan sa iba pang medical groups for the research. Kasi ayoko maging masyadong technical, but kasi hindi basta pwede rin na maglabas ng kahit na anong vaccine without, yun nga, completing all the clinical trials. Like right now, most if not all nagtatry mag-produce ng vaccine is on phase 3, which is still not complete. I mean, pero nandun na. I mean, it's promising kasi nga maganda yung mga naging results so far. But then again, yun nga, the only question is if it's peer-reviewed already, kung talagang tapos na and all the clinical trials at may resulta. Kasi doon mo lang malalaman kung... Doon mo lang babasihan. Ikaw, doon mo babasihan. Yes, doon mo pagbabasihan. Kasi, I mean, okay, nandun na tayo sa point na talagang naman na everyone is rushing to get a vaccine ready. Para nga, di ba, we can go back to the way things were and at least masuppress yung pagkalat palalo. And so at least kung hindi man totally ma-eradicate, at least mabawasan yung new cases. But then yun nga, hindi pa. I still have to find out yung talagang, all right, if it's good for, you know, the general population na. Okay, I'll ask this again naman ko through kay, you know, kay Dexter. Since Dexter naman used to be a med rep. Yan. Yep. So, would you take the vaccine once it's available or you wait a little bit? I'll wait, Paps. Yun nga, pag natapos yung phase 3. Mm-hmm. Kasi that would determine kung talagang safe na siya. Mm-hmm. Pero usually, kasi baka nandiyan na yung churi, yung law, yung baka yung nandiyan yung yung kanyang kanyang. Alam mo yung kwento mo lang. Oh, baka dyan nga magkatotoo yung ano boy. Baka hindi ka na malungkot. Pag mga vaccines, years talaga supposedly. Oh, di ba na sa Dex? Yan. Hindi mo talaga makikita yan in just one year. Tapusin mo lahat ng phase 3. Hindi mo makikita lahat ng effects. Tagal, yeah. Mm. Ang tagal. Alam ko nga, parang 10 years yan. Mm-hmm. Yung talagang alam mo safe na talaga. Mm. So, okay guys, these are just this is just an opinion, mm-hmm, and this is just a discussion. What if or are we gonna take it? So we're not advising you to do this. Kami lang tong nag-uusapan, mm-hmm, this is our own opinion about the vaccine at baka biglang dumugin na naman tayo ng gusto ko lang i-add doon sa sinasabi ni Sir. Gusto ko lang i-add doon sa sinasabi ni Sir Dexter na yes, it takes years talaga, as in years with many S's. Kasi nga yun nga, you're doing sequencing ng genome eh. Kailangan alamin mo every angle ng genome na ano yung effect nito sa ganito, anong effect niya sa general population. And then kung maliit man yung side effect niyan in that population, you still have to find out hanggang saan yung effect niya. So tama yung sinasabi ni Sir Dexter, medyo impossible, but also we have to give credit kasi nga mas maganda ngayon yung technology, yung sa kung paano sinasplice yung genes for the virus para malaman ano yung composition nila. Like, diba, correct me if I'm wrong, Sir Dexter, kung lumandad lang din kasi nung unang lumabas yung coronavirus, tapos ina-identify nila yung genome sequence, diba, parang it took what, a week lang nung finally nabuo nila agad na kung ano yung gene ng bat, gene ng ganito, gene ng... Di ba nabuo agad yan dahil ang bilis ng ano eh, ng...
Sunday lang, kakat ko dito. Jappy, yan ang pinakamaling ginawa mo. Nag-hike ka kay Rommel Cruz. Nakamali yan. Maling nakot ah. Tayo, child. Joke lang, hindi. Wala na, gugulo na buhay mo. Sanay mo. So yan. Sige, sir, next. So, yun lang nga. Tama yung sinabi mo. Napakabilis na lumabas na. Pero, yun nga, kaya ang daming mga conspiracy theory because of that. Parang alam na nila eh. Parang planado yan. Pero yun nga, with regards to the vaccine, pag tinake mo siya ngayon, ano effect niyan sa sarili mo 10 years from now? Mm-hmm. Ano mangyayari sa'yo? Baka may effect. Mm-hmm. Baka wala. So hindi, we don't know. No one knows. Mm-hmm. So it's like take at your own risk. So just to appease your paranoia about the virus, and that's the, yun lang yan, yung mangyayari niyan eh. Anyway, Pay, sa inyo, ganun rin eh, sa inyo. But, since you're in Hong Kong, are you guys parang required, or you have a choice not to take it, or talagang implemented na everyone must do it? Ano ba sa inyo? Ano sa so, wala pa naman sinasabi tungkol dyan eh. Pero, kung sasagutin yung tanong mo kanina kung te-take, siguro hindi rin muna eh. Kasi hindi pa rin sigurado kung merong side effect na ano, kasi sabi nga ni Boss Dex, taon talaga siguro eh. Ang para malaman kung talagang effective siya hindi. Hindi mo alam, baka after pag-take mo niya, after few months eh, mag-umpisaan zombie apocalypse eh. Yan, hindi ka. Actually, conspiracy theory ni Sir Dex. Actually, yun yung kung nanood ka nung interview ni Dex, masyado siya, disappointed siya sa COVID. Mm-hmm. Just to backtrack, guys. See, one of the question is, ano masasabi mo sa COVID? And Dexter answered, he was disappointed with the COVID. He was expecting the zombie thing that would happen. Yung naman na, tapos biglang ganyan na. Doomsday preppers na ako. Black. Yung tamang so, black summer. Parang Mad Max era na tayo. Kaya patay na ako sa news ng mga patay na nabuhay. Tapos tinasabi rin nila yun sa Pfizer din eh. Pero siguro hindi rin muna siguro. We have to give credit nga doon sa ano sa mga pharmaceuticals na talagang binuhos talaga nila sa lahat yung all R&D siguro. I would think baka hindi nang halos nakakatulog yung mga nasa R&D niyan para lang we could actually naman eh. Help. We could actually help them out. We could send Rommel as a test, diba? Test subject. Guys, pwede niyo kailangan niyo ng lab rat ito. To libre ho. At least hero para sa kanya. Magiging hero pa siya for mankind. pag naging zombie ako, kayo mga tao, kayo ang una kong anak natin, sama-sama na tayo. Pero seriously, I was watching Joe Rogan and they were talking about this too, this topic. Mm-hmm. Then they mentioned there's a side effect actually. It's like kasi para siyang bakuna nga. So the vaccine once yun, may downtime ka talaga. May downtime daw. Mm-hmm. So sabi hindi nila sinabi how long but it's gonna be a long time na parang babaksak talaga resistensya mo, you'll feel weak, you'll feel sick kasi nga yun nga yung gagawin ng vaccine eh. It would train your body, your defense system to be ready with that virus. So ganun. So anyone who's gonna take that would have a downtime. Yun yung isa sa mga napapalaysa. Kasi I remember when I was a kid, parang binakunahan ako. May lagnat rin ako. Eh. I forgot. Yeah, lagnat. Common lagnat, diba? So, ay, ganun rin. So doon sa mga nanonood, they were saying meron daw downtime. So, may downtime once you take the vaccine. So, we're not sure how long. So, may lagnat. So, if you're gonna take that, expect nyo na may sick leave kayo automatic. Hindi pa pwedeng natuloy to na parang lang siya normal na ano ba yun? Polio ba yung saat? Yung may lagnat? Hindi. Iba-iba. Depends. Hindi lahat may lagnat. Di ba? Ako, like for me, for example, ako pag flu shot, every 4 years kami. Pag flu shot, pagka-administer sa akin, yung the first night after the flu shot, lalagnatin ako. Tapos yung panahong nagka-flu, literally, parang ganun. So tulog ako. Parang depende sa tao yun. Iba-iba reaction. Yeah, exactly. So meron lalagnat. Edwin Loyola said he will take the vaccine. Thank you. Yun. So it's a different opinion. So hindi talaga. We're not saying not to take the vaccine. Mm-hmm. We're just saying na yun yung mga naririnig. Saka, sa akin siguro, I'll wait for a while.
before I take one. Again, I'll wait for Rommel kung ano mangyayari. Then I'll take. Ano, okay. Bigla mag... Don't worry, Rommel. Treat naman. Sagot ko naman yung ano, vaccine mo. So I'll just wait. So, diba? So yeah. Ngayon. Si Doc Franco. Actually, si Doc Franco, yan, no? Nasa medical din yan. Okay, meron yan. Hindi muna. Hindi muna. Yan. Okay. Wait for version 2. Yeah, 2.0. Okay. Ito, syempre, dapat ihuli. Ihuli natin si Rommel. Ito ang pinaka-special. Namatay na ng ilaw. Namatay. Mata lang, mata sa kangipin lang natin. Walang sa charge. Tatakot ako dun. Sige, ikaw, Rommel. Hindi muna. Hindi. Oo eh. Laki sabay ka lang sa topic namin eh. Nahuli ka lang. Hindi. Oh, ito, tanong ko. Sa utol mo, papatake mo? Siya? Bahala siya sa buhay mo. Ay, siya. Ay, ano ka? Hindi kasi, nasa medical field din yun. So, bahala siya sa buhay niya. Alam niya na tama at mali. Kung i-take niya, laklaki niya. Ba't galit na galit ka? Tinatanong ko lang naman kung pabula. Hindi, pero ano, anyway, so baka yung sa mga bago nakaabot lang. So we were discussing ngayon ito ko sa COVID vaccine. The topic was, are we gonna take the vaccine? So these are just personal opinions. Wala ho kaming dinadrive na parang wag. Yeah, we're not shooting down Pfizer. Actually, we want to congratulate Pfizer for doing that. Na congratulate na natapos na. And ito na yung ano eh. Ito na yung home stretch na kumbaga sa karera. Yeah. Mm-hmm. Home stretch na. Ito yung sinasabi ni Rommel na, oh wait, there's more. There's more, diba? Saka doon pumasok. Pumasok na yung December eh. Wait, diba? There's more. Pero wag ba na. No, but it's so promising. Guys, it's promising. I think we have to wrap the show at we ready. Bounty rin naman ako in terms of topic. Natutuwa naman ako. Kasi, again, ulitin ko, nagbibiro lang ako kanina umag. Yung nag-start tayo, I was wearing the jacket ng Malacanang. And sinabi ko, ang trabaho ko is kasama ni Digong nagmomotor. So yung mga taga PLDT na napikon, pinutulan ako ng connection nila. Di alam mo tani ro. Panoorin mo na lang Dexter. Ano nangyari? Nakakatawa yung promise. Bigla na putol eh. Bigla na tapos, putol. Alam mo yung kami lahat, wala lang, parang okay kunwari, walang nangyari, pero tawag na tawag si Parc Solinya. Anyway, Rommel, before we go, you have to thank Tina first, yung sa pasasalamat sa lahat. You have to promote Tina. Oh, yeah. Okay, go. So, ano yung mga nalasa? Kasi hindi natin na-discuss. So, guys, ano yung lang natin, ha? Wrap up na rin. Rommel, say thank you to Tina for sending you the puto keso. Ube keso. Panisal, puto. Okay. Nalasahan mo na lahat, di ba? Ano mga nalasahan mo? Okay, ang mga nalasahan ko, yung unang-una kong kinain, siyempre yung chocolate bliss. Anong tsura ng chocolate bliss? Parang chocolate malos eh. Actually, marami pa ako. Ayan. Yun ang una, gutom na gutom ako eh. Nung pa-uwi ako eh. So yun ang kinain ko, sabi ko. Ang ganda doon. Sabi ko parang pamilya to ah. Chocolate malos. Okay. Ayan. Actually, binigyan namin si Rommel ng package ng ano, yung lahat ng ano. Ng pinadala ni Miss Tina. So tiniran siya ni Mrs. ni Apot ng ano, ng lahat ng pastries. Pero sabi ko, wag mo lagyan ng chocolate bliss. Yung chocolate bliss kasi it's really good. Mm-hmm. It's like a chocolate mousse cross between mousse cake, something like that. So ang ginawa ko, Dexter, pinalitan ko ng isa ng malos. Tinanggal ko sa silver, nilagay ko doon. Ay, yan yung kinakain mo kanina. Malos. Nilagay ko doon, ilalas ko yung balot. Titingnan ko kung ano magiging reaction. Tapos, tinitay ko. Tapos sinabi niya, dude, ang sarap nila. Pero yung isa talaga, Pops, may kahawig. Ano, yung tsoklate? Yung chocolate bliss? Oo, yung chocolate bliss ba yun? Lasang malos eh. Ano ba lasa? Malos, nakuha niya yung lasa. Sarap. Ininsist ko talaga maigi. Sabi ko, para talaga chocolate malos eh. Tapos ininsist niya sa akin, deep fried chocolate bliss yun eh. Tsaka talaga, ang galing niya. Ginagawa na, ang galing ni Tina, no? Na talaga nahuli niya yung lasa. Sabi ko, hindi. Chocolate malos talaga. Nawala ako ulay ko bigla. Sorry, yan Tina shop ba? Or
tao or tao. Tina. Tina's Home Baked Goodness. Na, alam mo yung lagi ko pinapromote? Dude, masarap. Yun. Okay, okay. Masarap, okay. Saan yung nakabase? Saan nakabase? Dito, Pasig, brother. Pasig. Yeah, go to their website that they deliver anywhere except for Bulacan. Yeah. Okay. So Tina's anywhere ba talaga? Tina's way. What's the spelling? Maki, it's T-E-E-N-A-S. Tina's Home Baked Goodness. Okay. Yeah. Nagtatanong si Papi Pay, anywhere ba talaga? Oo, nako Pay. Nagde-deliver sila kahit saan except lang talaga sa Bulacan. Kung magagawa namin paraan na mapadala ka diyan, matutuwa ka ba? Oo ba, syempre naman. Magagawa na kung Bulacan hindi namin kahit gawan, ang Hong Kong kaya namin gawan ng paraan niyo. Diba, ano ba nga? Alam na kayo. Ano ba meron sa Bulacan? Ba't hindi nagde-deliver doon? Bahain, tapos... Bahain, tapos ano, yun, si Rommel nandun. Diba? Walang ya kayo. Yun. So anyway. Walang bigo. Pero ano, Pay, pakausap, kasi may pabalik-balik naman kamag-anak si Yara dyan, si Maki. Meron akong nalang, itatry ko yung ipasalubog sa iyan. Yeah. Yung nga lang hindi ko gana ko kung titigas pa. Kaya siguro pa, microwave mo lalambot pa rin, matagas naman yung shell. Siya. Masarap siya. Hindi lang isa bibigay ko sa iyo. Marami. Kahit maluma pa yan, ang Dunkin' Donut dito binibili ko kahit matigas na. Diba? Awa naman ako. Pinapatos ko pa rin yun dito. pero kang magugustuhan sa produkto ni Rommel. Dexter, meron si Rommel na produkto na type mo rin. Ano yun? Butcheron. Ay, oo, please. Ang sarap, Paps. Paps, ito, de-describe yung butcheron ni Rommel. Yung maasin-asin ba yan? Mabetsin-betsin. Oo, mabetsin-betsin. Tapos ano siya, hindi mamantika. Tapos ang texture niya parang chippy na. Sana naman ako maghahanap ng ganyan dito ngayon. Meron. Ano ba? Kaya mahirap eh. Chiron? Pero, so meron na siya. Parang bagay na bagay yan sa red wine. Oo. Meron niyang bagong produkto. Butcheron saka red wine? Okay. Pwede naman. Tatlong balon. Butcheron na nga yung pulutan. Isang JD oh. Kapalit. Meron dito na si bago. Doc, bago. Patulugin na natin si Doc. Kasi daming pasyente kaya niyan. He was busy. I want to thank Doc for helping us out. Oh, grabe yan. Umi-effort pa yung magdamit para sa atin. Oh. So again, Dexter, maraming salamat for helping us out. Thank you. Pay, maraming salamat. Sir Pay, thank you very much. Alam mo si Sir Pay, mukhang ano to eh. I'll be inviting you once in a while as a regular guest co-host. Magiging regular. And of course, yung dalawa kong co-host, si Rommel Marcelo and Macky Alejandro, good job for salvaging the damage. helping us out. At hindi ko alam. I was really, kalina worried ako, hindi ko alam kung tutuloy. So, I was waiting nga, pero nung nakita kong tumutuloy. I realized bakit tumuloy. May kinlik pala ako before yung before live streaming may ginawa na ako. Mm-hmm. Yung ginagawa natin na backup natin, sabi ko. Hindi namin i-reveal yun. Kami lang nakakaalam yun. I was lucky that I turned it on. Then, mm-hmm. I was just worried about the 40 minutes since hindi kayo yung host na ako yung host. So, doon ako nag-worry doon sa 40 minutes lang. Pero other than that, we did good. Again, si Yohan and... Sir Yohan and Sir Ouie. Come again? Ouie. Yohan, thank you very much, guys. And we'll see you in part 2. May part 2 tayo nila, Faye, hindi tayo tapos. Yes. We'll prepare. So, I hope... Ihanda nyo na mas mahabang oras next time and sana natuwa rin kayo at nakakabitin. Yes. Final shoutout, Rommel, Maki, final shoutout before we close the show. Okay. Rommel, ikaw na muna. Okay, so shoutout kay yun. Thank you kay Gamarts, then Jappy, Shibasaki. Magandang gabi po, ma'am.
Sir Mark Floro, Sir Edwin Loyola. Yun, so ikaw naman, Maki. Ako, okay, so medyo matagal-tagal na panahon ko na rin siyang hindi nababate, but she's okay na, medyo going back to normal na sa Albay and the other typhoon hit area. So, hi Victoria, how are you? I miss you, chat tayo ulit. Yun. Doc Franco. Thank you sa mga guests natin. Pagod talaga, pagod. Okay lang yan, Doc Franco. Laki okay, ng bahay. Dexter! Yes. Walang manyakan. Kaya! Dexter, how about you? Chill lang tayo lahat. Yes. Dexter, next week, Gamers Night. We have to set the boys here. At hindi na papayag ng kulang-kulang tayo. So, yo, kung wala sila BJ, tayo na lang. Okay? Okay, copy. Yes. All right. Faye? Tuloy na ba ang platinum? And Faye, your final words and bye-bye world. Salamat sa mga nanood na mga nandito na mga kasama ko dito sa Hong Kong. Salamat sa Pinas. Salamat din. Very good topic to. Sana may mga natutunan kayo. Workshop, Sir Pei, meron? Mga ipapromote na workshops? Yes. Or wala pa naman. Si Park lang iniintay ko. Yon. Start. Rommel, final na picture mo lumabas agad dito. Tago mo lang nga yan. Sabi mo lang nga yan. Okay. So, yun. Guys, the year-ender workshop, the workflow workshop, which is, this is online, guys. So, any part, kung saan man parte kayo ng mundo, pwede kayong sumali. Regarding with the registration, just PM me or text me. Pwede na kayo matatay gawin. Hindi ko pala di-discuss yung photo. sige lang. Okay lang. I could run down a fast one. Okay. PM me, Ray Andelos Trinos, Rommel Cruz, sa Taiwan, si Lagamart, si Ben Edic. Then, you can PM Mark Alejandro as well for the details, guys. Yeah. Alright. So, pakawalan na natin yung mga guests ko. Yes. Yung guests natin para tayong tatlo na matira for the final photo. Sir, Sir Franco, you may rest already. Thank you very much. Doc Franco, thank you. And Faye, maraming salamat. And Sir Faye, thank you. Salamat po. Thank you. Okay, say bye-bye. Yum. And now bye. My turn. PM pa lang sana kita, Park. Eh, sabi ko, teka, bakit no. Kaya pa sinasaran mo niya yung show? Hindi niya pinakita yung nagawa niya. Ito. Yeah. Meron naman tayo. Okay. So mabilisan na lang po ito, ladies and gentlemen. And while Park is preparing the photo, so again, quick reminder, this is Boring Mondays and we are on our 9th session. We are doing random post-processing of random photos from random folks on the spot. And so in a while, Park will be showing you yung na-process for the day. And syempre, since this is live, there will be technical glitches that are beyond our control. Yeah, and it happened to me. And it happened to the main host. Pero nakita nyo naman, handa pa rin tayo. Yes. Akala nyo, ha? Taking that break, ha? Baka subukan tayo talaga. Hindi ko kayanin. Anyway, guys, for the first photo, wait, I'll show our first. This photo came from Ako si Badjo, if I'm mistaken. Yeah, Ako si Badjo. Yes. And actually, kanina, I read something na may sinasabi si Ako si Badjo. I think that shoot was done for one of the, for a cause yata or something like that. I cannot find yung exact statement, pero he gave a brief background kung bakit yan yung shoot nila. Sir, Ako si Badjo, maraming salamat. That's from Riyadh, no? Riyadh, Saudi Arabia. Riyadh, okay. No, Ako si Badjo is... Tama, Riyadh. Okay, so he sent this photo. Now, the first thing I noticed that it's really busy. It's a busy photo. We have the background, all the twigs, nandiyan. Okay. So it was at first challenging for me na sabi ko, brand talaga na paisip. Pero sabi ko, last option was just to do composite here. Composite means, guys, so mga baguhan means lifting the subject and transferring it to a different background. So, ang ginawa ko, luckily, again, I was using
Photoshop 2021. Life is freaking easy. Why? Look at this. I'll do it now. Just for the sake of ano lang showing you this. So lifting the subject from a busy background filter. Go to select subject and I'll select the subject and voila. There you go. I'm done. I've selected the subject. Ganun kabilis po. Nahiwalay pa niya sa ano. So it was so easy for me to remove the background, the subject and transfer it to this background. Which yan. Sabi ko, I'll create something fantasy-like. Yan. So you like the color, guys? Nagustuhan yes, niyo ba? Ayos. So, the photo came from Google. So, harap ako ng mga may royalty free na image o type ako ng mga fantasy. So, something like this. So, makikita nyo. Una-una, tinanggal ko muna yung dyan ko balak ipalit yung subject ko. Because the subject looks like this. Ayan siya. Yes. So, isa-isa ko ha, makikita nyo. So, I corrected all the background, the small things there. Nilagay ko yung background. Siyempre, corrected the light. Nakita nyo? So, even though you have a flat light, I'm talking about human beings, not the food. Ibang usapan yung pagkain flat. Okay. So, yun. So, here. So, I created artificial shadows for her. So, ayan na. Created those. Ginayo ko na yung mga ilaw para mag-merge. A little bit mist. Ilaw sa glare para talagang ano. Then I created that sun effect. So ayun, pati yung flare. Anong perfect glare yata. What do you call that? I forgot the name. Anong tawag sa mga ganyan. So I created, nagano ako ng mga dodge and burn. Created that mist para mas maging misty yung ano, feel. Color grading. Added a little bit lighting pa. So it was fun. It was a fun photo for me because nakapaglaro ako ng kulay, color grading at bihira ako mag-composite. And this one made it, Photoshop 2020 made it so easy for me to play around with composite. So if you're into the composite thing, go download and go buy yourself a 2021 version of Photoshop. And life is easy. Yes. Alright? So that's photo number one. And photo number two is actually a little bit sexy. Pero again, sabi ko nga, maganda na yung pagka-shoot. So, the original photo looks like that. Yung ganyan. On the left side. Okay. On the left side, makikita. So, may background siya na kuha pa yung black part dito. Nakikita nyo ba yung mouse ko? Diba? Nakikita nyo naman eh, no? So, mouse. So, what I have to do there is to stretch the background, which I normally teach dito sa show. Tinuturo ko sa inyo paano maglinis at mag-stretch nung mga. So, I'll undo everything here so you can see what happened. So, okay, look at that. So, makita nyo, inayos ko na yung ano, background niya. Tapos nakita nyo yung ano, kasi she's standing on a glass or para plexiglass para to create reflection. So, ayan na, in-stretch ko lang para dumiretso, para hindi halata. So, ang ginawa ko dito, nilift ko na siya, inangat ko siya using select subject, tapos tinanggal ko siya sa background. So that pwede ko laruin yung back color ng background. So pero para makagawa ko ng mga lighting effect na nawala siya para pag nilagay ko siya, ayan na siya. So parang may lighting na siya na maayos na bumilog, di ba? Okay. So ayan, I played a little bit nag-ano lang ako, nag-resize ako. Siyempre hindi ganito kalit. Then I create nilinis ko na yung mga kulay niya, exposure niya. Siyempre coating pa sexy, nilinis ko diyan. Then smoothening para well, no? Then dodge and burn to create those dynamic range para gumanda. Play around with the color, corrected everything. Then applied skin tone para lang sa kanya. So para maging blue and orange ang labas na natin para mas umangat siya, golden brown. And ayan. So ginawa kong high contrast konti and the final output looks like this. So not really, you know, more in cleaning and a little bit correction, but not really happy pa sa final output, but I'll finish it with sa final upload ko dito. Okay. Pero that's basically my output. Yeah. And this photo came from who? This came from, wait, I'll check the PM, came from si Franco, nag-submit dito. This photo came from Sir Cristian Gonzales. Gonzales. So thank you very much, Sir Cristian, for trusting us for the process. Now, the final photo that, who didn't made it, so I have to load this one.
Yeah. This one, yeah. Guys, kahit gano'ng kong kagaling, I don't know what to do with it. It was a challenge, but alam niyo naman ako, game. So the only thing I did here is nilinis ko na lang siya. Inalis color grade. Inayos ko lang. Ginawa ko siya maanghang. Hindi rin mukhang masarap kainin. Pinrighten ko, hindi pa rin siya. So, guys, for sure, shoot it right. Ilawan nyo na tama. Yes. And if you want to learn how to do this, Mark Floro is always available to teach you online. You could call him or you could PM him. He could do a one-on-one workshop sa inyo guys through Zoom. And he would see. Kasi here's, he has a photo na balance naman yung ilaw. Pero hindi pa tam, hindi pa process or hindi pa. So, So I'll show this para makita nyo yung ginagawa ni Mark Floro. But again, Mark Floro is a professional food photographer and advertising. So yan yung mga ano niya. Di ba? Ang layo from the ano, di ba? Pero hindi pa yan, hindi pa siya happy dyan. So nakakagutom na. So we could actually, kasi yung mga ganito, actually, kung ito lang, kunyari, kukorek. I was doing it a while ago, pero sabi nyo, wag na daya. Oo, wag na wag. Yeah, gusto lang yan naman challenge. Kung ako gagawin ito, the only area that I would probably correct is this area. Nakikita nyo sineselect ko, right? No? Papakita ko lang mabilis, ha? So, once I select that, look at this. I'll use curves. Then, from curves, look at the photo. Angat ko. Ayan na siya. Yes. Diba? So, now, ito namang part na to, sunog to. So, I have another technique here na I don't normally do, pero let's try it. I go for levels. But this time, tingnan nyo to. So, kaya ko i-recover pa rin yung konting burn niya. Pero, yan yung balance na. Now, kung gagawin kong a little bit. So, sige, tapusin ko lang to para habang tulog si Sir Floro. Okay, so, ano? Select. Selective sharpening. And yan, tapos konting bawas, then probably a little bit siguro vibrance lang konti. Tama na. No, nagutom ako eh. Ayan yung before and after. Nakita yung sudden change ng ilaw. Diba? Magluluto na naman ako ng pancit. So kung tama yung ilaw, it's easy for you to play around and correct your image. So again, the lesson here, you have to shoot it right. And Photoshop would just do the rest on enhancing or just making it better. Pero to salvage a crappy photo, it's hard, lalo na kung talagang nearly impossible to do something. And gaya nga ng sabi ni Sir Mark Floro, di ba, na yung principle na yung lighting na, talaga. Pag tama yung lighting, talagang magmumukha daw tulo-laway yung food shoot mo. Yeah. Tulo-laway si Rommel. Ayun o. Nahuli. Nahuli dun sa... Alright, malagot ka. Meron tayong bagong. Guys, I think we have to say goodnight already. It's already 11 o'clock. Eh. No, hindi lang pasan na natin oras ngayon. Mong, ito na yung pinakamahaba yata natin. Pinakamahaba and pinaka... Actually, masaya. Nabitin. So, again, kaya babalik tayo for part 2. Sir Phey, Sir Yohan and Sir Ouie. Ouie, maraming salamat. And again, there's gonna be part 2. And we'll invite more. Hindi lang kayo tatlo, para mas magandang. It would be a collaboration of all sex shooter. It's gonna be an artist roundtable thing gagawin natin dito. Yan ang naisip kong gawin. So, magsusulat na. Now guys, kung meron kayong mga naisip na mga sex shooter na gusto na yung invite namin, post it here. And we'll try to invite them and hopefully they would say yes. Okay? Yes. Alright. So again, ano ba pa sabi ko? Happy Bonifacio Day. Happy National Bonifacio Day. Happy National Bonifacio Day. Yeah. And thank you very much for hanging around with us. And again, this is Boring Mondays, Session 9. Good evening and good night. Good night, guys. See you again next week.